Kumakabog ang dibdib ni Rika habang nakaupo sa anin ng mga aplikante na naghihintay sa labas ng opisina ni Clyde. Kailangan niya makuha ang trabaho yon para may matuluyan siya. Pinadlock kasi na may-ari ng apartment na tinutuluyan niya kasama ang mga gamit niya matapos siyang di makapagbayad ng upa. Malamig sa lugar kung saan sila naghihintay kaya mas lalo na ngatog ang tuhod niya. Agad na umayos ng upo si Rika nang matanaw niyang palabas ang isang babae na may hawak ng papel. Erica Grace Hernandez? Biglang napatayo si Rika. Ma'am! Aniya sabay taas ng kamay. Pasok ka na! Nakangiting sabi ng babae. Agad naman inayos ni Mika ang sarili at saka siya sumunod sa babae. Sit down! Seryoso mukhang bungad sa kanya ni Clyde, ang CEO ng advertising agency. 26 years old pa lamang ito pero nagpapatakbo na ito ng sariling kumpanya. Hindi agad nakakilos si Rika na nooy na starstruck sa kaharap. Gwapo kasi si Clyde. Maputi ito at may papupungay na mga mata. May taas itong 5'8 at may balingkinitang pangangatawan. Bagay na bagay ang suot itong pink long sleeve sa mamula-mula nitong kutis. I said sit down. Mariing sabi nito nang di siya kumilos. Doon na biglang natauhan si Erica. Ah, thank you po sir. Aniya sabay ko ng ulo. Todo ang kabog ng dibdib ni Rika habang pinapasadahan ng tingin ni Clyde ang resume niya. Erica Grace Hernandez. Anito at saka tumingin sa kanya. Napalunok si Rika. So, anong alam mo? Ano nga bang alam niya? Hindi pa nga siya nakakahawak ng bata sa totoong buhay eh. Marami po sir. Pilit ang ngiting sagot niya. Napataas naman ang isang kilay si Clyde. Tulad ng? Tanong nito. Marunong po akong magpaligo, magpakain, magbihis. Lahat po ng tukol sa pag-aalaga, marunong po ako, sir. Tumango-tango si Clyde. So may experience ka na sa pag-aalaga ng bata? Muling tanong nito. Opo, mabilis yung sagot. Bakit wala namang nakalagay dito? Anito na nooy muling pinapasadahan ng tingin ang resume niya. Natutunan ko lang po kasi yon sa pag-aalaga ng pamangkin ko, sir. Muling bumaling ng tingin sa kanya si Clyde. Aware ka ba na isang taon pa lang batang aalagaan mo? Anito. Biglang napalunok si Rika. Mukha kasing mapapasubo siya eh. Gawa-gawa lang naman niyang lahat ng sinabi niya. Kaya bigla siyang namroblema. Paano niya aalagaan ng ganong kailiit na bata? Bibigyan kita ng isang buwan para gampanan na maayos ang trabaho mo. Kapag hindi ko nagustuhan, pasensyahan tayo. Ani Clyde ang hindi siya sumasagot. Nanlaki ang mga mata ni Rika. Tatanggap na po ako, sir? Alanganing tanong niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nagulat siya na magtaas ng boses si Clyde. Mukhang maikli lang pasensya nito. Po? Tayong nasambit niya. Tanggap ka na. Kubay kukuli ka pa mga gamit sa inyo, kunin mo na at saka ka bumalik. Kung wala naman, antayin mo na lang ako sa labas. Wow talaga po, sir? Hindi po kayo nagbibiro? Muling tanong niya. Nagsalubong kilay ni Clyde. Look, ayoko sa lahat yung mga taong mahinang umintindi. Ayoko nang paulit-ulit ako nagsasalita. Kung naiintindihan mo man ang sinabi ko, hindi mo kailangan tanongin ako ng paulit-ulit. Okay po, sir. Mabilis niyang sagot. Good. Ani Clyde na nooy bumaling sa computer. Na hindi pa siya tumitinag, nagangat ng ulo si Clyde at nilakayan siya ng mga mata. What? Tanong nito. Alanganing napangiti si Rika. San po ako maghihintay, sir? Muling hirit niya. Napailing si Clyde. Kurot ang noong nalingon niya sekretary na nooy abala pa rin sa computer. Mayat! Tawag niya rito at agad naman itong tumingin sa kanya. Yes, sir? Pakitad si Rika sa training room. Dadaanan ko na lang siya doon mamaya. Okay, sir. Nakangiting sagot ni Mayat. Miss Rika, tara na po. Anito nang bumaling sa kanya. Agad naman siyang tumayo at sumunod kay Mayat. Wala ka bang gamit na kailangan ko rin sa inyo? Tanong ni Mayat habang naglalakad sila. Madadaanan lang naman po mula rito ang apartment ko eh. Makikiusap na lang po ako mamaya kay boss sa daanan namin yung gamit ko. Nakaayos naman na po yun. Napangiti si Mayat. Wow, ganun ka ka-confident na ikaw ang matatanggap na applicant? Napangisi si Rika. Actually, since nag-rent ako, hindi ko naman tinatanggal sa maleta yung mga gamit ko. Natawa si Mayat. Talaga? Kakatuwa ka naman. Tiningnan niya lang si Mayat at saka siyang umiti. Dito ka nalang muna maghintay. Ani Mayat nang buksan ang pinto. Kung nagugutom ka, pwede ka naman kumain sa kantin. Naglakad si Mayat papasok sa loob, saka nito binuksan ang aircon.
Paki-turn off na lang bago ko umalis ha. Nangiting sabi pa nito bago tutuluyang lumabas. Napasuntok sa hangin si Rika nang sumara ang pinto. Yes? Sambit niya. Para kasi siyang nabunutan ng tinig. Sa wakas may matutuluyan na siya. Panay ang himas ni Rika sa noo habang nagbabiyahe sila pa uwi. Bagay na hindi nakaligtas sa mga mata ni Clyde. Okay ka lang ba? Kunot ang noong tanong nito nang sumalyap sa kanya. Gumuhit ang alanganing ngiti sa mga labi ng dalaga. Medyo masakit po kasi ang ulo ko, sir. Okay lang po ba na umidlip ako saglit? Sure! Maikling sagot nito. Parang walang narinig na agad pinikit ni Rika ang mga mata saka siya bahagyang sumandal sa upuan. Ibaba mo na lang ang upuan para komportable ka. Narinig niyang sabi ni Clyde kaya agad-agad niyang binaba ang upuan para mas makaiga siya ng maayos. Mahimbing na ang tulog ni Rika na itigil ni Clyde ang sasakyan. Habang kinakalas ang seatbelt, napasilyap si Clyde kay Rika na nooy nakangangapa habang naghihilig. Napailing na lang ang binata bago tuloy ang bumaba. Bagyang binaba ni Clyde ang bintana sa gawing likuran ng kotse, pagkatapos muli niyang sinulyapan ang dalaga. San kaya nanggaling ang isang tot, mukhang puyat na puyat? Bulong niya bago niya ito iniwan. Hello, lo. Kamusta po? May balita na po ba kayo kay Grace? Agad na bungad ni Clyde sa matandang lalaki na agad sumalubong sa kanya. Nakalabas sa mukha nitong lungkot ng yumakap ito sa kanya. Wala pa rin kaming balita hanggang ngayon. Maging mga kaibigan niya walang ideya kung nasaan siya. Anito. Inayos siya na matanda sa salat doon sila nagkwentuhan habang nagkakape. Narurungkot ako na hindi ko malang natupad. Ano ipangako ko sa lolo mo bago siya namatay? Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng to. Malamlam ang mga matang sabi ng matanda. Huwag niyo pong intindihin yun. Baka ganun lang po talaga. Hindi po siguro kami ang tinadana sa isa't isa. Hindi po ko po kayo sinisisi sa kung ano nangyari. May sariling isip naman po ang apo ninyo. Talagang, hindi lang po siguro talaga kami para sa isa't isa. Baka po may iba siyang gusto. Hayaan na lang po natin. Napailing ang matanda. Kayo ang bagay na dalawa. Kaya nalulungkot din ako para sa'yo. Alam ko namang noon pa man ay may pagtatangi ka na sa apo ko. At iyon lingid sa kalaman ng dolo mo. Kaya nga kami nagkasundong dalawa eh. Bahagyang tinapik ni Clyde ang balikat ng matanda. Huwag yan na po akong alalahanin. Magiging ayos din po ako. Nakangiti ang sambit niya. Salamat, iho. Napakabuti mo. Anang matanda. Ngumiti lang si Clyde bilang tugon. Matapos ang kalahating oras sa pag-uusap, napag-alaman na si Clyde. Di na po ako magtatagal, lo. May kailangan pa po kasi akong ayusin sa bahay eh. Dumaan lang po ako para kamustahin kayo. Ani Clyde habang papatayo. Bahagyang tumango ang matanda. Babalitaan ka na lang namin kapag may balita na kami kay Grace. Anito. Sige po, mauna na po ako. Yumakap muna siya sa matanda bago siya tuluyang umalis. Mag-iingat ka. Ikamusta mo na lang ako sa mama mo. Anito. Nilingon niya lang ito at saka siyang umiti. Nagising si Rika sa mahinang pagtapik sa balikat niya. Nag-inat-inat pa itong tumingin sa binata. Nandito na tayo. Tumayo ka na dyan. Ani Clyde habang nagkakalas na ng seatbelt. Agad namang napaigdad si Rika at napatanaw sa labas. Hala, madilim na pala. Sambit niya. Sumunod ka na sa akin sa loob, Ani Clyde. Bago ito bumaba na sasakyan. Mabilis nang kumilos si Rika. Binalik niya sa dati ang upuan saka inayos ang sarili. Pagkatapos sumunod bumaba na siya ng sasakyan at sumunod kay Clyde. Ilang segundo pang nakatayo sa harapan ng pintuan ng kwarto si Rika pero hindi pa rin mukhang hakpang ang mga paa papasok. Nagulat pa siya nang biglang sumigaw si Clyde mula sa loob. Rika, ano pang ginagawa mo dyan? Napasign of the cross si Rika bago siya pumasok sa loob. Oh, ano pang hinihintay mo? Bakit di mo pa kunin si Miguel? Ani Clyde. Napasulyap ang dalaga sa cute na bata na nooy nakatayo lang habang nakahawak sa gilid ng crib. Hindi naman malayong itsura nito kay Clyde. Linisan mo muna ang bata at palitan mo ng damit bago mo patulugin, Ani Clyde. Okay po. Mabilis ang sagot at saka siya lumapit sa bata. Nanginginig ang tuhod ni Rika noon. Hindi niya mawari kung dahil ba yun sa takot na baka mabuking siya ni Clyde na wala siyang alam sa pag-aalaga ng bata o sadyang may kakaiba lang talagang dulot sa kanya ang presensya ng binata. Hindi niya maintindihan ang nangyari sa kanya noon. Dati namang malakas na loob niya pero tila natatameme siya sa harapan ni Clyde. Medyo seryoso kasi yung mukha nito. Kinakaban siya na baka maling galaw niya basta na lang siya nitong kaladkarin papalabas. Wala pa naman siyang mauuwian.
Kukuhanin niya na si Mig na marinig niya ang pagtunog ng sumarang pinto, kaya agad siyang napalingon. Mula sa likuran niya si Clyde. Napahawak na lang siya sa dibdib at nangingiting humarap sa binata. Hi, sungit naman ang daddy mo, Pogi. Bulong niya sabay pisil sa pisngin nito. Natawa naman ang bata, tila sumasang-ayon sa sinabi nito. Nangingiting binuhat ni Rika ang bata tabang kalong-kalong niya ito. Inisa-isa niyang buksan ng mga drawer para napanto ng damit at diaper. Madali lang naman sa kanya mga ganoong bagay. Kayang-kaya niya pang banuin ng mga yun. Huwag lang sa puntong magkakasakit at madidisgrasya ang bata. Wala kasi siyang alam sa mga ganoong sitwasyon eh. Lumawang ang pagkakangiti ni Rika nang matanaw niya ang mga bundle ng diaper na nakasalansan sa bandang itaas ng cabinet. Nilapag niya ang bata sa crib, tsaka niya tinangkang abutin ang diaper. Pero masyado mataas ang kinilalagyan nito, kaya't nahirapan siyang abutin ito. Nilingan niya ang mata sa paligid bago humanap ng matutuntungan, pero wala siya makita. Nakaupo sa gilid ng kama si Rika habang napabuga ng hangin. Grabe naman to, pagkuha lang ng diaper, pahirapan pa, bulong niya. Tinapik-tapik ng kamay niya ang kama habang nag-iisip hanggang sa makaisip ng solusyon. Tumungtong siya sa ibabaw ng kama at saka siya dumakwang sa kabinet. Medyo kinulang pa rin ang taas niya kaya't napatingkayad pa siya. Saktong aabutin niya ang isang bundle ng diaper nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Rika kaya nawalan siya ng balanse at tumulas ang paa niya pababa. Mabuti na lang at agad na nakatakbo papalapit sa kanya si Clyde. Bigla, namilog ang mga mata niya nang dumikit ang mga labi niya sa pisngin nito. Nakayakap siya noon sa leg ng binata, kaya't ganoon na lamang ang kaba sa dibdib niya. Tila slow motion na napatingin sa kanya ang binata at saglit na nagtama kanilang paningin. Bigla nagkailangan ng dalawa na mapansin ang posisyon nila. Nakayakap kasi siya sa bewang ni Clyde habang nakayakap naman siya sa leeg nito. Ano ba kasing ginagawa mo? Ani Clyde nang ibaba siya. Kumukuha lang po ako ng diaper, sir. Mahinang sabi niya. Hinila ni Clyde ang drawer na malapit sa crib at tumambad sa kanya ang mga wipes, diaper at gamit ng bata. Stock lang palang nakita niyang diaper na kasalansan sa itaas. Sa susunod kasi matuto kang magtanong. Seryoso ang mukhang sabi nito. Sorry po sir. Napailing si Clyde. Inabot niya ang bote ng gatas na nabitawan naman ng sa kama at sa kanya sinubo sa bata. Huwag ka maglalak ng pinto. Anytime sumisilip ako sa bata. Alanganing napangiti ang dalaga. Wala rin pala siyang privacy kung ganun. May problema po tayo doon, Rika? Seryoso mukhang tanong ni Clyde. Wala po, sir. Kasalukuyan sila naghahapunan ng pasimpleng kinatasan ni Clyde si Rika. Agad niya napansin na naka-print sa suot itong blouse. Nasisiguro niyang mula iyon sa kanilang brand ng damit dahil nakita niya na ang ganon design sa ilang mga kaibigan niya. Napansin niya rin na makinis at maputing kutis ni Rika. Pinong kilos at maingat ang bawat galon nito. Walang-wala sa itsura nitong sanay ito sa hirap. Bigla tuloy siyang nahulog sa malalim ang pag-iisip. Hindi kaya membro ng sindikato isang to? Bakit po, sir? Tanong ni Rika na mapansin ang titig niya. Tagasan ka nga ulit? Tanong niya. Biglang nasumed si Rika kaya't dalidalin itong inabot ang baso ng tubig. Di na kasi nito matanda ng address na nilagay sa resume. Napakunot ang noo ni Clyde pero hindi ito nagsalita. Ano po ulit yung tanong niyo, sir? Kunway tanong ni Rika na maibaba ang baso. Tagasaan ka? Sa Quezon City po. Alanganing sagot ko. Di siya sigurado doon kaya't lihim siyang nagdasal na hindi nga sana siya nagkamali. Bakit namumutla ka? Okay ka lang ba? Kunwaring tanong niya. Medyo masakit po kasi ulo ko, sir. Okay lang po bang umakit na ako kay Miguel? Sige, pababain mo na tuloy si Millie para makakain. May gamot sa drawer, uminom ka na rin. Mabilis tumayo si Rika at patakbong umakit ng hagdan. Napakunot na lang ang noon ng binata. Bago pumasok ng opisina, sumilip muna si Clyde sa kwarto ng magyaya. Maimbing pa rin ang tulog ng dalawa habang magkayakap sa kama. Itsurang mag-ina ang dalawa sa posisyon nilang iyon. Mukhang agad nahulog ang loob ng bata kay Rika dahil malaki ang pagkakahwig ng dalaga sa ina nito. Tirik na ang araw na magising ang magyaya. Good morning, Pogi. Nakangiting bati ni Rika kay Miguel sabay pisil sa pisngin nito. Ngunit mati ang bata at saka pinuka ang mga kamay na tila nagpapakarga.
Nakangiting binuhat ito ni Ricat saka sila bumaba ng sala. O, gising na pala kayong dalawa. Mag-almasal na kayo. Nakangiting bungad ni Manang Beth, ang 58 years old na mayordoma sa bahay. Agad itong kumilos at pinaghanda sila ng pagkain ni Miguel. Salamat po, Manang. Hindi niyo po ba kami sasabayan ni Miguel? Nakangiting tanong niya. Sumabay na kami kanina kay Clyde. Anito habang nilalapag ang plato sa harapan niya. Lumingali nga sa paligid si Rica tila may hinahanap. Wala po ba rito yung asawa ni Sir? Alanganing tanong niya. Napatigil sa pagsandok ng kanin si Manang Beth. Wala pang asawa si Clyde. Anito? Eh sino pang mama ni Miguel? Ay nako, kung gusto mo magtagal dito, huwag kang marites. Ayon-ayon ni Sir ng mga chismosang kasambahay. Trabaho lang pinunta natin dito. Wala tayong karapatang panghimasukan ng personal na buhay ng mga amo natin. Ano man ang makita o marinig ninyo sa loob ng bahay na to, di na dapat makarating sa labas. Anito? Napaawa ang mga labi ni Rica. Nagulat siya sa naging tugon ng matanda. Natawa naman si Millie na nooy kasalukoy naguhugas ng pinggan. Nakakatawa naman kayo, Manang. Nagtanong lang po siya tungkol sa nanay na inaalagaan niya, marites na agad. Natural lang po sigurong alamin niya kung sinong ina ng batang inaalagaan niya, di ba? Ah, basta. Bawal pag-usapan ng bagay na yan. Ani Manang na nooy nagpatuloy na sa pagsasandok ng kanin. Kung gusto mong malaman, si Clyde na lang ang tanungin mo. Anito nang ilapag ang bandihado sa harapan niya. Bahagyang umiti si Rica. Hindi na po siguro, Manang. Naitanong ko lang naman po yun eh. Hindi na kumibo si Manang na nooy nakatingin lang sa kanya at parang binabasa ang pagkatao niya. Kasalukuyan abala si Clyde sa computer nang dumating si Luis, ang kaibigan niyang detective. Bungad dito. Naglakad to papalapit sa kanya at saka itanaw po sa sinya sa harapan ng mesa niya. Tumigil sa ginagawa si Clyde. Hinilang drawer at saka nito nilabas ang isang brown envelope na naglalaman ng resume ni Rica at ng larawan nito. Gusto kong i-background check mong babaeng to. Ani yan ang ilapag ng envelope sa harapan ni Luis. Inabot ni Luis ang envelope at saka niya sinilip ang laman. Pagkatapos sumulyap siya kay Clyde. Sino naman ang babaeng to? Cheeks mo? Nakangiting sabi nito. Napangiti si Clyde. Sira, anong cheeks? Bagong yayaya ni Miguel. Napakunot ang noo ni Luis. Halatang dito makapaniwala sa sinabi ni Clyde. Yaya, sigurado ka? Anito na nooy napasilip sa picture sa loob ng envelope. Imukhang anak mayaman ng isang to ha. Sang agency mo ba nakuha to? Direct hire ko yan. Alam ko namang sirang-sira na sa akin ang mga agency na yan eh. Ilang yayaya ang pinadala nila sa akin na nahuli kong sinasaktan ng bata. Kaya hindi na ako duman sa kanila this time. Hindi ka lang talaga nakakatapat. Meron din namang agency na okay. Siguro nga, pero ayoko nang sumagal sa kanila. Napangiti si Luis. Ano namang criteria ang ginamit mo? Eh mukha namang jojowain mo tong kinuha mo eh. Naniniwala ka bang may alam sa batang isang to? Ani Luis habang tinititigan ang larawan. I don't know. Basta gusto ko siya. Aniya. Bahagyang natawa si Luis. Baka gusto mo maging girlfriend? Natawa si Clyde. Sira, Pards. Mukhang di naman anak mahirap ang isang to eh. Ani Luis nang ibaba ang envelope. Mukha naman siyang mabait. Kaso lang napansin ko rin di pang karaniwan yung kutis niya. Makinis ang balat na parang di naaarawan. Kaya nga gusto kong i-background check mo siya eh. Alamin mo kung totoo ang mga nakalagay sa resume niya. Baka kasi mamaya niyan, membro siya ng isang sindikato na kunwari mag-a-apply na kasambahay tapos dolooban ng bahay. Napatango-tango si Luis. Sige, tatawagan kita pag may result na. Di na ako magtatagal at may ka-meeting din ako ngayon eh. Ani Luis na nooy inabot ang envelope sabay tayo. Tumayo na rin si Clyde. Hinatid niya hanggang bungad ng pintuan si Luis. Sige, Pards, balitaan mo na lang ako ah. Maagang umuwi ng bahay si Clyde ng araw na yon at gaya na nakagawian niya, dumiretso muna siya sa kwarto ni Miguel para silipin ito. Minsan niya nakasing nahuli na sinasaktan ito ng dating yaya nito. Kaya todo ang bantay niya ngayon kay Rica. Biglang natigilan si Clyde ang buksan niya ang pinto. Tumambad sa kanyang halos ubad ng katawan ni Rica na nooy kasalakoy nagbibihis. Bastos! Sabay hablot ni Rica ng kumot na binalot sa halos ubad niya ng katawan. Napakunot ang noo ni Clyde. Anong bastos? Alam ko ba nagbibihis ka? Di ba't sinabihan na kita na huwag kang maglalak dahil anytime sumisilip ako sa bata? Di ba maninuasay na yun na hindi ka dapat basta naguhubad sa loob ng kwarto? Eh sana po kasi sir, kumatok po muna kayo.
Katwiran ni Rika. Para ano? Para hindi ko maaktuhan kung may ginagawa kang di maganda sa bata? Eh, hindi naman po ako ganun, sir. Naniningkit ang mga matang lumapit sa Clyde. Then what are you trying to do? Seduce me? Nanlaki ang mga mata ni Rika. Naku, hindi po, sir. Bakit ko naman po gagawin yun? Muling humakbang papalapit sa kanya ang binata. Malay ko ba kung may binabala kang di maganda sa pamilya ko? Naparunok si Rika na mapasandal siya sa dingding habang umuurong. Hindi po ako ganun, sir. Trabaho ko lang pong pinunta ko rito. Taas noong sabi niya. Siguraduhin mo lang na wala kang tinatago sa akin. Dahil kahit anong galing mo magtago, malalaman at malalaman ko pa rin yan. Sige na, magdamit ka na doon sa banyo. Ani Clyde at saka siya tinalikuran. Agad hinablot niya ang mga damit sa kama, saka siya patakbong pumasok ng banyo. Habon ang hininga niya habang nakasandal sa likuran ng pinto. Yun ang unang beses na may lalaki nakakita ng halos hubad niya ng katawan. Grabe, nakakahiya. Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Pulang-pula ang pisngi na noon sa sobrang kahihiyang inabot niya. Di naman niya kasi sukat akalain na darating si Clyde nang ganun kaaga. Tapos na siyang magbihis pero nagdadalawang isip pa siyang lumabas. Nakailang beses niya nang tinangkang pihitin ang doorknob pero agad niya rin yung binibitawan. Di niya kasi alam paano niya haharapin ang amo nung parang walang nangyari. Dinikit niya ang tenga sa likuran ng pinto at saka siya nakinig sa labas. Pero walang kahit anong tunog siyang naririnig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan saka siya bahagyang sumilip sa labas pero wala nang tao roon. Napahawak sa dibdib si Rika sabay bugan ng hangin. Muling sinipat ang sarili sa salamin. Kaya mo yan, Rika? Bulong niya bago lumabas ng banyo. Bumaba siya ng sala para kunin si Miguel pero wala doon ang dalawa. Sumilip siya sa gawing kusina, maging sa may garden. Pero wala pa rin doon ang dalawa kaya't muli siyang umakyat at dumiretso ng kwarto ni Clyde. Nakabukas ang pinto kaya agad niyang natanaw ang mga ito. Humahagalpak pa sa tawang bata habang hinahalik-halikan sa leeg ni Clyde. Bahagyang napangiti si Rika. Ang sarap kasing pagmasdan ng ama habang nagkukulitan. Di niya maiwasang mapahanga kay Clyde sa pagiging mabuting ama nito kay Miguel. Kahit papagod to sa maghapong pagtatrabaho, naglalaan pa rin to ng oras para makapag-bonding sa bata. Natigil sa ginagawa si Clyde. Lumingon sa kanya na mapansin siyang nakatayo sa labas ng pinto. Get in, anito. Alanganing inihakbang ni Rika ang mga paa papasok. Tsaka siya tumayo malapit sa kama kung saan nagkukulitan na mag-ama. Sorry sa nangyari kanina. Ani Clyde nang bumaba sa kama. Sorry din po kung nasabihan ko kayong bastos. Na kayo kong sabi niya. Maraming beses na kasing nangyaring nahuli kong yaya ni Miguel na minamaltrato ang bata. Kaya hindi kita inaalaw na mag-lock kayo sa loob. Okay lang po, sir. Naiintindihan ko po. Nang ipapasa na ni Clyde ang bata, aksidente nitong nasagi ang dibdib ni Rika. Napaawang ang labi ng dalaga na nooy agad na napatingin sa binata. Sorry, sambit nito. Nawala ang pisngin ng dalaga, gayon din si Clyde. Sige po sir, babalik na po kami sa kwarto ni Miguel. Natatarantang sabi niya. Di niya nainintay ang sagot ni Clyde at agad na siyang tumalilis palabas ng kwarto. Napabuga na lang ng hain si Clyde nang sumara ang pinto. Kasalukuyang hinuhuban ni Clyde ang suot niyang long sleeve nang mapansin niya ang maliit na kahong nakapatong sa tukador. Napatigil siya sa ginagawa. Naglakad siya papalapit sa harapan ng salamin sa kanya iniabot ang maliit na box. Binuksan niya iyon at muli niyang sinipat na sa pangalawang pagkakataon. Iyon sanang sinsing na ibibigay niya kay Grace noong araw na itinakda ang pamamanhika nila. Muling bumalik sa alaalang araw na iyon kung saan siya excited na naghanda para sa muli nilang pagkikita ni Grace. Pinauwi pa niya pa noon mula sa States ang mama niya para formal nilang hingin ang kamay ni Grace sa mga magulang nito. Ma, ayos na ba itong suot ko? Tanong niya sa inang nooy kanina pa siya pinagmamasdan. Di kasi niya magawang mag-decide kung anong isusuot niyang damit. Anak, kahit ano naman ang suotin mo, babagay sa'yo eh. Ang gwapo-gwapo mo kaya? Alang mama niya habang inaayos ang collar na ginamit niya. Sa tingin mo ba ma, natatandaan pa ako ni Grace? Tanong niya habang sinisipat ang sarili sa salamin. Bahagyang umiti ang mama niya. Yun ang hindi ko masasagot anak. Ang liliit niyo pa kasi noong huli tayo nakita eh. Biglang napatingin si Clyde sa ina. Paano nga kaya kung hindi na siya natatandaan ni Grace? At paano kung tumanggitong ipakasal sa kanya? Sikretong kasunduan yun sa pagitan ng pamilya nila. Wala pa ni isa sa kamag-anak ng dalawang partido ang nakakaalam noon. Kaya hindi rin maiwasang kabahan ni Clyde lalo't ang mga lolo lang nila ang nagkasundo. Matagal niya nang gusto si Grace kahit di siya tumanggi nung sabing ipapakasal sila. Matalik na kaibigan ang mga lolo nila.
na kapwa retired military officer tuwing magfi-fishing ang dalawang matanda para sa ilang kasamang dalawa. 7 taon pa lang siya noon at 5 taon si Nikki. Masaya naging childhood memories ng dalawa. Maging school, hindi sila mapaghiwalay. Parating nakabuntot si Clyde kay Grace saan man to pumunta. At sa murang edad, pinangako nito sa sariling balang araw, papakasaran niya si Grace. Na destino sa tawi-tawi ang ama nila na kapwa sundalo rin. At sa kasamaang palad, nasawi sa isang engkwentro ang ama ni Grace. Matapos malibing ang ama ng dalaga, nagpa siya ang mama nitong lumuwas ng Maynila at doon na sila nanirahan. Naiwan sa bataan si Clyde sa poder ng lolo niya kaya hindi na sila muling nakita pa. 21 years old siya nang mamatay sa engkwentro ang papa niya kaya nanirahan din sila sa Manila. Sinubukan niyang hanapin si Grace noon pero maging sa social media, hindi niya tumakita. Masyado kasing privado parehas na pamilya nila kaya hindi sila exposed sa ganong mundo. Matapos ang 20 taon, wala nang ideya si Clyde sa kung anong itsura ng dalaga. Napawi ang kanilang excitement sa mukha niya na makatanggap ng tawag mula sa lolo ni Grace. Kinakancel na nito ang dapat sanang pamamanhika nila dahil lang ilang araw nang nawawala ang dalaga. Parang pinagbagsakan ng langit at tupa noon si Clyde nang ibaba niya ang phone. "What's wrong?" tanong ng mama niya nang ibaba niya. Halata sa mukha niyang pagkadismaya. Malungkot na kinilas niya ang suot na necktie saka siya sumagot. "Hindi raw po tayo tuloy, ma. Naglayas daw po si Grace," aniya. Lumapit ang mama niya at saka siya niyakap. "It's okay, anak. Baka nabigla lang yun. Babalik din yun kapag nakapag-isip-isip," anito habang marahang tinatapik ang likod niya. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa mukha ni Clyde nang bumalik siya sa kasalukuyan. "Ang daya mo, Grace. Di mo man lang ako binigyan ng chance makita ka," aniya habang tinitingnan ng singsing. Tiniyo niyang nanginid na luha sa mga mata at sa kanya hinila ang drawer. Bumuga pa siya ng hangin bago niya tuluyang tinago sa drawer ang singsing. Tanda ng pagsuko niya. Gabi nang bumaba si Clyde at kumuha na ilang lata ng beer sa ref. Yun na nakagawian niyang pampatulog tuwing naalala niya si Grace. Mahigit isang buwan na nakalilipas mula nang maudlot ang dapat sanang pamamanhika nila pero hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang dalaga. Gusto niyang makita at marinig ang paliwanag nito kung bakit ito basta na lang tumakbo nang hindi mo lang nakipag-usap sa kanya. "Naalala mo na naman siya, no?" Halos mapaigtad si Clyde nang bigla magsalita si Manang Beth. Kanina pa pala ito nakatayo sa gilid ng ref. Sa tagal nila magkasama, pamilyar na sa mga kilos niyang matanda. "Manang naman, bigla-bigla ka namang sumusulpot siyan," aniya habang isinasara ang ref. Natawa ang matanda. "Anong bigla-bigla? Kanina pa ako dito nakatayo, hindi mo man lang ako nakita. Ano na naman ba yung iniisip mo? Tutang ka na naman," ani Manang. Napangiti si Clyde. "Gabi na ho ah, bakit di pa ho kayo natutulog? Sasadyain talaga sana kita sa kwarto mo. May gusto kasi akong sabihin sa'yo." "Ano po ba yun?" ani Clyde ano ay naglakad palabas ng garden. "Tungkol sa bago nating yaya," anang matanda. Napalingon si Clyde. "Ano pong tungkol sa kanya?" Nilapag ni Clyde ang 4 na lata ng beer sa mesa. Hinila ang silya para kay Manang, pagkatapos naupo na rin siya sa katapat nito. "Ano pong tungkol sa kanya?" tanong niya habang nagbubukas ng beer. Napabuga ng hangin si Manang Beth bago nagsalita. "Nag-uusisa kasi siya tungkol sa mama ni Miguel." Lumagok ng alak si Clyde saka tumingin sa matanda. "Ano ho bang tingin niyo kay Rica, Manang? Sa tingin niyo ho ba may pagkakatiwalaan siya? Mukha namang mabait ang isang yon. Pinapanood ko sila sa monitoring mo. Wala ako nakikitang ginagawang masama sa bata. Parang ang anak kong tratuhin niya si Miguel. Wala ho ba kayong napapansing kakaiba sa kanya?" Napakunot ang noon ng matanda. "Maliban sa maganda niyang kutis at mukhang mamahaling damit, wala naman ako ibang napapansin sa kanya." Tumangutang ulang si Clyde. "Yun din kasi agad ang napansin niya kay Rica. Iniisip niya na anak mo si Miguel," dugtong ni Manang. "Hayaan niyo lang po siyang isipin kung anong gusto niya. Pero imbisigan ko na po siya kay Luis. Pero habang wala pa pong resulta, medyo bantayan-bantayan niyo muna siya, ha? Napansin ko nga pala na walang ibang dalang damit ang isang yon. Pinahiram lang siya ni Mary ng pamalit. Hindi ba parang nakapagtataka na wala man lang siyang dalang gamit?" ani Manang. Biglang natigil sa paglagok ng alak si Clyde at napatingin sa matanda. "Di niya kasi napansin yon eh. Kung totoo man yun, mukhang may dapat nga siyang alamin tungkol dito." "Bakit umiinom ka na naman? Naalala mo na naman si Grace?" Kabisado na kasi nito ang alaga. "Medyo po," nakangiting sagot ni Clyde. "Kalimutan mo na si Grace. Hindi na siya yung batang nakilala mo dati."
na hindi mo nga alam kung anong itsura niya ngayon eh. Kung talagang kayo ng katadhana, gagawa at gagawa ang pagkakataon para paglapatin kayo. Bakit di mo tanggapin na hindi kayo nakalaan sa isa't isa? Malay mo, may iba palang nakalaan sa'yo. Ewan ko po, Manang, pero malakas talaga po ang tama ko kay Grace eh. Ibaling mo na lang sa iba yung pagmamahal mo. Si Rica, hindi mo ba gusto? Diretsahang talong ng matanda. Natawa si Manang Bet nang biglang naibuga ni Clyde ang beer. Si Rica? Bakit naman po si Rica? Kunot ang noong tanong niya. Bakit hindi? Hindi ba'y nagagandahan ka sa kanya? Tanong nito. Di nakakibo si Clyde na noong ay napatingin sa matanda. O ba't di ka na nakakibo dyan? Nakangiting tanong ni Manang. Maganda nga po siya pero sigurado naman po ako na mas maganda sa kanya si Grace ko. Ani Clyde. Napailing ang matanda. Mas maganda nga. E nasa na ba yung Grace mo na yan? Hindi ba nga tinakbuhan ka na? Biglang napalagok ng alak si Clyde. Sakit yun naman po magsalita, Manang. Kunway sabi niya. Talagang masakit kapag sinampal ka na ng katotohanan. Kaya kung ako sa'yo, ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Natatawang sabi ng matanda. Yung si Rica, kahit mo sisang isang yon mukhang mabait. Natawa si Clyde. Ano bang pinakain sa inyo ni Rica at nagustuhan niyo siya ng ganyan? Napangawi si Manang. Aminin mo man o hindi, may nagustuhan ka sa kanya. Kaya siya ang pinili mo maging yayan ni Miguel. Nagustuhan ko po siya para kay Miguel, hindi po para sa sarili ko. Napangisi si Manang. Yun ba talaga ang dahilan? Hindi kaya nagandahan ka rin sa kanya kaya siya ang pinili mo? Napangiti si Clyde. Nailing na lumagok ng alak. O kita mo, napangiti ka? Maganda naman po talaga siya. Gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ni Manang. O di inamin mo na rin na may gusto ko sa kanya? Hirit pa ni Manang. Napangiti si Clyde sabay tungga ng beer. Sa takbuhan ng pag-uusap nila, mukhang di naman magpapatalo si Manang. Malalim na ang gabi nang umakit siya sa silid. Dumaan siya ng kwarto ni Miguel bago dumiretso sa kwarto niya. Inabutan niya magkayakap ang dalawa habang mahimbing na natutulog. Napahigilid sa gilid ng pinto si Clyde sabay napangiti. Sa sandaling panahon kasi nakuha agad ni Rica ang loob ng bata. Dahan-dahan siya lumapit sa kainais ng pagkakakumot ng dalawa. Aktong hahalik siya sa peske ni Miguel nang biglang ilapit ni Rica ang mukha sa bata. Kaya't ito ang bahagyang nahalikan niya sa labi. Namilog ang mga mata ni Clyde. Pansamantalang tumigil ang mundo habang nakatitig siya sa noy nakapikit na dalaga. Na makabawi agad nalayo niyang mukha sa dalaga. Napahawak pa sa kumakabog niyang dibdib habang nakatanaw dito. At bago pa magising si Rica, maingat siyang lumabas ng silid. Napabuga na lang siya ng hangin matapos niyang maisara ang pinto. Kulot ang noong dinaman niya ang dibdib na nooy bumilis ang tibok. Di niya alam kung ano nangyayari sa kanya pero pamilyar sa kanya ang pakiramdam na yon. Nararamdaman niya na yon noon. Kasalukoy nagtututbrush si Clyde sa harapan ng malaking salamin sa banyo na muling mag-flashback sa isipan niyang eksena kung saan nahalikan niya sa labi si Rica. Biglang napatigil ang binata, umiling-iling at pilit na iwinabaksi sa isip. Dali-dali siyang nagmumug at lumabas ng banyo. Pababa na siya na mapadaan siya sa silid ng bata. Agad siyang napatakbo sa loob nang marinig niya ang pag-iyak ng bata. Naabutan niya ang bata nakatayo habang nakahawak sa gilid ng crib. Halos naghalo ng sipon at luha nito sa pisngi. Madilim ang mukhang kinuha niyang bata, saka hinanap si Rica sa ibaba. Rica, bakit hindi mo mag-isa ang bata sa kwarto? Mataas ang boses na bungad ni Clyde nang sumulpot sa kusina. Minsan na kasing nahulog sa kama ang bata dahil sa kapabayaan ng yaya, kaya gano'n na lamang ang pag-aalala niya. Napalingon si Rica na nooy kasalukoy yung nagtitimpla ng gatas ng bata. Sorry po sir, nagtitimpla lang po ako ng gatas. Sa sunod kung may gagawin ka, tawagin mo si Millie o kaya si Manang, pero wag na wag mong iiwan mag-isa ang bata. Okay po, mahinang sabi ng dalaga. Di na to nagtangkang mga tuwiran pa dahil aminado naman tong mali. Madilim ang mukha niya na ipasa niya kay Rica ang bata. Pagkatapos ay umalis na siya. Gamit ang isang kamay, pinagpatuloy ni Rica ang pagtitimpla ng gatas ng bata. Rica, ako na dyan. Narinig niya ang sabi ni Manang kaya agad siyang napalingon sa likuran. Kinuha nito ang bote ng gatas sa kanya at saka nilagyan ng tubig. Pagpasensyal mo na si Clyde, nadala na kasi siya sa mga pabayang yaya na nakukuha niya sa agency. Minsan na kasing na-ospital ang bata dahil sa kapabayaan ng yaya. Kwento ni Manang.
Okay lang po yun, naiintindihan ko po. Mahinang sabi niya. Sa maghapong yun, di siya pinansin ni Clyde. Tamang nakamasid lang to sa kanya pero hindi siya nito kinikibo. Marahil ay hindi talaga nito nagustuhan ang ginawa niyang pag-iwan sa bata. Kinakabahan na siya noon na baka bigla na lang siyang patalsikin ni Clyde. Lingid sa kaalaman niya sa mga sandaling iyon, hindi siya magawang harapin ni Clyde dahil sa nangyari na nagdaang gabi. Paulit-ulit kasi bubabalik sa alaala nito ang aksidenteng pagdidikit ng mga labi nila. Kaya komportabling humarap sa kanya. Kasalukoy naglalaro sa kwarto si Narika at Miguel nang bumungad sa pinto si Clyde. Bihisan mo mga bata, magsisimba tayo. Anito at biglang natigilan si Rika. Tayo? Kasama po ako, sir? Alanganing tanong niya. Oo, bakit? May problema ba? Gumuhit ang alanganing ngiti sa mukha ng dalaga. Wala po kasi akong susuotin, sir. Pag-amin niya. Naglakad papasok sa kwarto si Clyde at saka nito binaksan ang cabinet. Tumambad sa kanya mga nakahanger na damit pang babae. Pumili ka na lang dito. Bilisan niyo na lang para makahabol tayo sa panghuling misa. Hihintayin ko na lang kayo sa kotse. Anito bago to lumabas ng kwarto. Nakaalis na si Clyde pero hindi pa rin magawang tumawag ni Rika. Rika, ako nang bahala magbihis sa bata. Magpalit ka ng damit at naghihintay pa sa labas si Clyde. Bungad ni Manang. Malamang pinakyat to ni Clyde para pagmadaliin siya. Ano pang hinihintay mo? Tinag na dyan. Ayaw ni Clyde ng babagal-bagal. Ani Manang na nanooy lumapit na sa bata. Tahimik at nakatungo lang ang ulo ni Rika habang nagmimisa. Iniiwasan niyang mag-angat ng ulo sa takot na baka may makakita sa kanya. Kalong-kalong noon ni Clyde ang bata, nanooy nakaupo sa bandang kanan niya. Para silang isang pamilya kung titingnan. Walang mag-aakala na hindi sila magkano-ano sa posisyon nilang iyon. Ang cute ng baby, kamukhang kamukha ng mommy. Narinig niyang sabi ng babae na nakapwesa sa gawing likuran. Bahagyang umusog si Mika papalayo sa mag-ama, pero agad namang humabol sa kanya ang bata kaya pinasa ito ni Clyde sa kanya. Natapos ang misa na hindi namamalayan ni Rika. Rika, wala ka pa bang balak tumayo dyan? Narinig niyang sabi ni Clyde. Kanina pa pala to nakatayo at naghihintay sa kanila. Bahagya itong yumuko at kinuha sa kanyang bata pagkatapos ay nagpatiuna na itong lumabas. Mag-dinner muna tayo bago tayo umuwi. Ani Clyde habang naglalakad sila papunta sa kotse. Pilit nagpapakuha sa kanya ang bata noon kaya tumigil si Clyde sa paglalakad. Kinuha nitong nakasabit sa bag sa leeg niya na naglalaman ng mga gamit ng bata. Pagkatapos ipinasa nito sa kanya si Miguel. Pamilyar si Rika sa restaurant na pinasukan nila. Madalas din kasi siyang kumain doon kasama ng mga kaibigan niya. Biglang kumabog ang dibdib niya na matanaw niyang naglalakad papalabas ang mga pinsan niya. Habang papalapit ng papalapit ang mga ito, palakas ang kabog ng dibdib ng dalaga. Diyos ko, anong gagawin ko? Ilang di pa na lang ang layo ng mga ito na bigla niyang sunggaban ng halik sa labi si Clyde. Nanlaki ang mga mata nito na nooy napakahawak lang sa likod niya. Para saan yun? Pigil ang emosyong tanong ni Clyde nang bumitaw si Rika. Sorry po, may pinagtataguan lang po ako. Nahihiyang sabi ng dalaga. Napakanot ang noo ni Clyde. Sino? Hindi pa nakakasagot si Rika nang biglang may magsalita mula sa likuran niya. Grace, darling, is that you? Nagtatanong ang mga matang tumingin si Clyde sa dalaga. Gumuhit ang alanganing ngiti sa mga labi nito. Mariin muna tong napapikit bago luminon sa likuran. Tita Belle? Tanging naisambit ang dalaga. Todo ang kabog ng dibdib ni Rika noon. Mukha kasing dead end na siya. Hindi niya na magagawang magkailapa dahil huling-huli na siya ni Clyde. How's your mom? Tanong ng tita niya matapos sumalik sa pisngi niya. Nakabalik na po pala kayo mula sa US? Oo, ngayon lang. Dumiretso muna kami dito para mag-dinner. Hindi mo ba napansin ang mga pinsan mo? Tanong nito. Alanganing umiti ang dalaga. Nandito rin po ba sila? Kunway sabi niya sabay lingon sa likuran. Yeah, naulang silang lumabas sa akin. So, how's your mom? Muling tanong nito. Baka po, okay naman tita. Alanganing sagot niya. Napakunot ng noo ang tita niya. Baka, what do you mean by that? Di ka pa rin ba bumabalik sa inyo? Napabaling ang tiyan nito kay Clyde at sa batang hawak ito bago ito muling bumaling sa kanya. Tita, it's not what you think po. Agad na sabi niya. Alanganing umiti si Clyde saka ito tumayo. Hello po, I'm Clyde. Anito't inabot ang kamay sa babae. Hi, I'm Belle, Grace aunt. Kapatid ako ng daddy niya. Anito. Napakunot ang noo ni Clyde. Grace? Anito sa baybaling sa dalaga. Ngumiti ang babae. Yeah, si Grace.
Anito't sabay turo kay Grace. Napatango-tango ang ulo ni Clyde nung sumakay na lamang. Nice meeting niyo po, ma'am. Nakangiting sabi nito. Ikaw sigurong dahilan kung bakit tumakas si Grace sa fiancé niya. Nakangiting sabi ng babae. Tumakas? Muling napatingin kay Rika si Clyde pero umisi lamang ito sa kanya tsaka ito bumaling sa babae. Tita, please, saka na lang po ako magpapaliwanag sa inyo. Please don't tell Lolo na nakita niyo ako. My God, Grace, it's been 2 months already. Hanggang ngayon ba naman di ka pa rin nagpapakita sa lolo mo? Nakapagbakasyon na ako't lahat hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin umuwi sa inyo? Tita, please, not here, pakiusap niya. Hinawakan siya sa isang braso ng tita niya at saka siya nito hinila. Pero bago pa sila makalayo, nakangiting bumaling ito kay Clyde na nooy halatang naguguluhan na rin sa kanila. Wait lang po, Gia, kakausapin ko lang ang pamangkin ko. Anito at saka siya hinila papunta sa kabilang mesa. Napakunot ang noo ni Clyde. Coincidence ng bang kapangalan niya si Grace? Sinong lalaki yun at ang batang kasama niya? Agad tanong ng tita ni Grace. Bagya pa tong nilapit ang mukha sa kanya para hindi marinig ni Clyde. Boss ko po yun. Anak naman niya po yung bata. Aniya. Boss? Eh bakit magkasama kayong parang magjowa? Huwag mong sabihin tinakbuhan mo si Kiefer para lang kumabit sa Clyde na yan. Tita, ang tagal na po namin hindi nagkikita ni Kiefer. Hindi ko na nga po alam ba itsura niya ngayon ni. Hindi lang po kasi maintindihan kung ba't kailangan kami ipakasal kung wala naman kaming feeling sa isa't isa. Hindi ba't malapit kayo sa isa't isa noon? Natawa si Grace. Tita Bell, mga bata pa lang po kami noon. Wala na po sa akin yun. At sino ang gusto mo? Yung bogey na yun? Anang tita niya sabay nguso kay Clyde. Wala po kaming relasyon. Oh, talaga? Tita? Gumisi ang tita niya. Oh siya, sige, wala na kung wala. So, kailan mo balak bumalik sa inyo? Lumungkot ang mukha ng dalaga. Hanggat hindi po ay sinusuko ni Lolo ang kagustuhan niyang ipagkasundo ko kay Kiefer, hindi po ako uuwi. Napabuga na lang ng hangin ng tita niya. Inabot nito ang isang kamay niya at saka pinisil. I'll see what I can do. Susubukan kong alamin kung nagbago na ba ang desisyon ng lolo mo. Just watch on your phone and wait for my call, okay? Thanks, tita. Aniya at sa kanya ito niyakap. Hindi ko sasabihin sa lolo mo na nakita kita, pero hindi mo ako mapipigilang sabihin sa mommy mo. I am sure nag-aalala na yun sa'yo. Napangiti si Grace. It's okay, tita. Please tell mom, huwag na po siya mag-alala. Okay lang po ako. Seryosong mukha ni Clyde nang bumalik siya sa mesa nila. Tahimik lang to habang kumakain. Alam ni Grace na sa mga sandaling iyon, tumatakbo ng isip ni Clyde sa maraming katanungan tungkol sa kanya. Kabado siya noon sa kung ano sasabihin nito, kaya hindi niya magawang lunokay ng pagkain niya. Pero hindi siya kinumpontra ni Kyle ng mga oras na iyon, bagay na lalo nagpakabog ng dibdib niya. Nang makarating sa bahay, agad bumaba ng kotse si Clyde saka umikot sa gawin nila para kulin ang batang noo ay nakatulog na. Todo ang kabog ng dibdib niya habang binumpunutan niya mag-ama paakyat sa kwarto. Wait for me outside. Ani Clyde na makapasok sila sa silid ng bata. Kalmado ang boses pero dumadagundong yun sa pandinig ng dalaga. Yun na kasi ang hudyat na uusigin na siya nito. Pag nagkataon sakali siya bubulutin. Matapos tawagin si Millie para magbantay sa bata, dumanay siya si Clyde sa garden para doon sila mag-usap. Tahimik lang na sumunod siya sa binata. Now tell me, sino ka ba talaga? Ano ang pakay mo rito? Agad na tanong ni Clyde na makarating sila sa garden. Pinagsalikop na nito ang dalawang braso at seryosong tumingin sa kanya. I'm sorry. Nakayokong sagot niya. Hindi yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Sino ka? Bakit nagpapanggap ka na iba kang tao? Humila si Clyde ng sila at saka ito naupo. Sit down. Anito at saka nito binatak ang isang sila para sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Grace ang sila at saka siya naupo. Ano ang totoong pangalan mo? Bakit kailangan mong panggap na ibang tao? Seryosong mukhang tanong ni Clyde. Grace po ang totoong pangalan ko. Erica Grace. Hindi ako masamang tao. Naglayas lang ako sa amin kaya ako nandito. Halos lumundag ang puso ni Clyde na marinig ang buong pangalan ni Grace. Pero hindi niya yon pinahalata. Sa halip, mas lalo niya pang sinindak ang dalaga. Alam mo bang pwedeng-pwede kitang ipadampot sa mga polis ngayon? Bakit kailangan baguhin mo bang pangalan mo? Hindi nakakaibo si Grace na nooy nakatungo lang ang ulo sa sahig. Ano bang tinakbuhan mo sa inyo? Dugtong ni Clyde. Napayoko si Grace. Mahabang kwento po, sir. Aniya. It's okay, ikwento mo at makikinig ako. Anitong nooy pinagsalikop ang mga braso at seryosong tumingin sa kanya. Napayoko ang dalaga.
I'm sorry, sir. Personal ko na pong problema yon. Ang masasabi ko lang po sa ngayon, hindi po ako masamang tao. Wala po akong balak na masama sa inyo. Naningkit ang mga mata ni Clyde. Hinila ang silyang papalapit sa kahit bahagyang nilapit sa mukha sa kanya. Todo ang kabog ng dibdib niya noon, pero buong tapang na sanalubong niya ang tiga nito. Paano ko naman masisiguro na nagsasabi ka nga ng totoo? Paano kung kasabot mo pala yung babaeng nakita natin kanina sa restaurant? At yung paghalik mo sa akin kanina, parte ba yon ang plano niya? Come on, tell me. Sino-sino bang kasabot mo? Di nakaimik ang dalaga na nooy napatitig na lang sa binata. Walang kamalimali ang dalawa noon na mula sa itaas pinapanood sila ng kasambahay na si Millie at ang 18-anyo silang kasambahay na si Joy. Ano kayong pinag-uusapan nila? Ba't parang umiiyak si Ate Rica? Tanong ni Joy. Oo nga, mukhang galit si Sir Clyde. Dagdag ni Millie. Kayo talagang dalawa, napaka-chismosa ninyo. Ani man nang nanooy kasalukuyang pinapalitan ng damit ang bata. Naku manang, baka po paalisin din ni Sir si Rica. Nag-aala lang, sabi ni Millie. Bakit? Meron lang di pagkakaintindihan ng dalawang yon. Kilala ko si Clyde. Kapag galit siya sa tao, galit siya. Hindi sila makakaabot na garden ng tahimik kung taglang galit siya kay Rica. Kunot ang noong nagkatinginan ang dalawa. Ano pong ibig niyong sabihin, manang? Huwag kayo mag-alala kay Rica dahil sigurado hindi siya paalisin ni Clyde. Napangiti ang dalawa. Napalapit na rin sila kay Rica. Madalas kasi tinutulungan sila nito sa gawaing bahay. Sige na. Matulog na kayong dalawa at ako nilang magbabantay sa bata. Nang makalabas ang dalawa, dumungaw si Manong sa bintana. Tanaw niya mula roon ang seryosong pag-uusap ng dalawa. Ano na naman kaya ang nangyari? Nangingiting bulong nito at saka ito naglakad pabalik sa bata. Ano? Hindi ka pa rin naamin? Tanong ni Clyde. Hindi pa rin umiimik noon si Grace kaya kunway tumayo si Clyde. Kung ayaw mo magsalita, i-report na lang kita sa mga polis. Ani at sa kanya dinukot ang cellphone niya sa bulsa. Biglang napatayo si Grace at pinigilan ang kamay niya. Magsasabi na ako ng totoo. Mabilis sa sabi nito. Muli, hinila ni Clyde ang sili at saka siya naupo. Sunod namang naupo si Grace. Tumakas ako sa amin dahil ayoko magpakasal sa kababata ko. Forced marriage? Uso ba ang ganun ngayon? Tumango ang dalaga. Bakit ayaw mo sa mapapang asawa mo? Bata pa lang po kami nung huli kaming nakita. Maliban sa pagiging magkaibigan, wala naman kaming naging malalim na relasyon noon, kaya ba't kami magpapakasal? Bakit nga ba? Ganting tanong ng binata. Nangako kasi ang lolo ko sa matalik niyang kaibigan, bago mamatay na ipapakasal kaming dalawa. Kahit katiting ba, wala ka man lang feelings dun sa lalaki? Natawa si Grace. Feelings? Ang payatot kaya nun, tapos puro alambre pang ngipin? Napahagat sa labi si Clyde at tila nagpipigil ng galit. Pero hindi yun napansin ang dalaga dahil hindi ito nakatingin sa kanya habang nagkukwento. Payatot pala ha? In short, wala kang gusto sa kanya? Kung gusto ko siya, hindi ako tatakas at magpapakalayo-layo ng ganito. Ang dami kayang hirap pang tinis ko para na makatago sa kanya. Paano kung hindi na siya payatot ngayon? Magugustuhan mo kaya siya? Natawa si Grace. Imposible. Ang baduy-baduy kaya ng manamit. I'm sure hanggang ngayon ganun pa rin ang isang yun. I don't think pa-inlove ako sa kanya. Never. Muling napahagat sa labi si Clyde. Napaamba pa ng kamay. Pero hindi niya yung napapansin ang dalaga. Sigurado ka bang magkaibigan kayo dati? Mariing tanong niya. Oo naman po, pero sobrang bata pa namin noon. If I'm not mistaken, Kiefer was 7 and I'm just 5 years old. Sa ganong edad, marunong ka na makipagplastikan? You make him believe that you are okay with kahit hindi naman. Napakunot ang noon ni Grace. Malapit po siya sa akin noon, pero wala po akong gusto sa kanya. Kaya hindi mo tinangkang makipag-usap man lang sa kanya, basta mo na lang siyang tinakbuhan? Sir, retired general ang lolo ko. Malawak ka impluensya sa military at maging sa polis. Wala po akong kalaban-laban kapag ginamitan ako ng puwersa ni lolo. Kaya mas pinili mo na lang takbuhan ng fiancé mo. At pag mukhaing kawa-awa, nasaan ang konsensya mo? Biglang napataas ang boses niya. Sir, ba't parang affected naman po yata kayo masyado? Tanong ng dalaga. Bigla siya napaiwas ang tingin. Di yan na kasi kinakaya ang mga revelasyon ni Grace kaya hindi niya maitagong kinikim-kim niyang emosyon. Okay lang po kayo, sir? Muling tanong ng dalaga. Siguraduhin mong totoo yung mga pinagsasabi mo, ha? Kunway, sabi niya. Opo, totoo po yun, sir. Mayaman ka pa pala sa akin. Paano kita gagawin ngayon yan?
Sir, wag niyo na pong intindihin ang totoong pagkatao ko. Okay lang naman po sa akin maging yaya eh, kaya wag niyo naman po akong patalsikin. Hindi po ko yayang bumalik sa amin eh. So it's Grace, not Rica? Tanong niya. Palayo ko lang na ginawa yun. Alanganing umiti ang dalaga. Yes po, sir. Stop calling me, sir. Nanliliit ako. Tsaka bakit ka ba nampo-nampo sa akin? Ilang taon ka na ba? Kunwari, tanong niya. 24 po. 26 pa lang ako. Huwag mo na akong pinupo. Hindi mo na po ako paaalisin, hindi ba? Alanganing tanong ni Grace. Kumuhit ang pilang ngiti sa mga labi ni Clyde. Ito ang pagkakataon niya makabawi sa lahat ng panlilibak sa kanya ng dalaga. Depende, aniya. Napakunot ang noo ni Grace. Depende po saan. Kung sasagutin mong tanong ko at susunod ka sa mga kondisyon ko. Biglang natigilan si Grace. Ano po yun, sir? Clyde, yun ang gusto kong itawag mo sa akin. Ngumiti ang dalaga sabay tumangol. Okay, Clyde. May isa pa akong tanong sa'yo. Seryosong napatingin si Grace sa kanya. Wala ka bang balak makapag-usap sa lalaki? I'm sure nasaktan yun sa ginawa mo. Saka na lang siguro, di ko rin naman alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Tumangutango si Clyde. So anong gagawin ko sa'yo ngayon? Di na kita pwedeng gawing yaya. Baka malagot ako sa lolo mo pag nalaman nilang pinahihirapan kita rito. Sir, wag na naman po akong paalisin. Ayoko pa pong umuwi sa amin. Pakiusap ng dalaga. Isang tawag mo pa ng sir? Ako mismo maghahatid sa'yo sa lolo mo. Seryosong mukhang sabi niya. Napataas ng kamay si Grace. I'm sorry but please let me stay. Kahit ano kaya kong gawin, wag mo lang akong ibalik sa amin. Naningkit ang mga mata ni Clyde. Kahit ano? Sigurado ka? Alanganing napatangong dalaga. Kailangan ko ng tatay yung nanay kay Miguel. Kaya mo bang maging asawa ko? Napakunot ang noo ng dalaga. Asawa? Tanong ito. Yeah. Seryosong sagot ni Clyde habang nakatingin sa dalaga. Natawa si Grace. Joke ba yun? Tinakbuhan ko ngayon pinakakasal sa akin ng lolo ko. Tapos eto ka, aalokin mo kung maging asawa mo? Okay ka lang? Hindi naman katulad ng sa lolo mong aloko. Seryosong mukhang sabi ni Clyde. Nilapit niya ng bahagya ang mukha sa dalaga bago siya muling nagsalita. Wala akong gusto sa'yo, Grace, at wala akong balak na makipagrelasyon sa'yo. Naniningkit ang matang sabi niya. Bahagyang napasandal sa sila si Grace, pero hindi ito bumibitaw ng tingin sa kanya. Hindi mo kailangan magpakasal sa akin. You only need to act. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. May iba pa naman akong pwedeng pakiusapan. Pero hindi ka na pwedeng magstay dito. Ani Clyde na nooy tumayo na. Nakatalikod siya na mapatayo sa upuan si Grace. Sige, payag ako. Ano bang kailangan kong gawin? Lihim na napangiti si Clyde bago ito humarap sa dalaga. Anytime soon, babalik ka ng Pilipinas ang mommy ni Miguel. Sigurado maghahabol yun sa custody ng bata. Masyado akong abala sa work kaya kailangan ko ng mag-asawang aasikasa sa anak ko. Sa ganong paraan lang ako magkakaroon ng laban sa korte. Pero hindi ba mas delikado yung gagawin mong yon? Paano kung malaman nilang di tayo totoong mag-asawa? Tanong ng dalaga. Pwede ka naman sabihin na nagli-live-in pa lang tayo at nagbabalak pa lang magpakasal. Ang importante ay ma-prove ko sa kanila na may mother figure ang bata sa poder ko at hindi siya napapabayaan. Bahagyang napatango ang dalaga nang maintindihan ang pinupunto niya. Ano, deal? Naniningkit ang mga matang tanong ni Clyde. Bawal abusado ha. Hindi natin gagawin ang ginagawa ng mag-asawa. Pagiging mommy lang ang gagawin ko. Ani Grace. Natawa si Clyde. Of course. Hindi mo naman kailangan alagaan ako pero syempre, may pagkakataon kailangan mo mag-act as my wife. Lalo na kung may ibang tao. At ano mga pagkakataon naman yon? Basta, we'll cross the bridge when we get there. For now, kailangan nyo munang lumipat sa kwarto ko ni Miguel. Ani Clyde saka ito tumalikod. Napaawang ang labi ng dalaga. What? Do I really have to do that? Sigaw nito. Lihim na napangiti si Clyde habang naglalakad papalayo. It is my turn, Grace. Tingnan natin kung hindi mo kainin ang sinabi mo na hinding-hindi ka mapafall sa akin. Ano ba itong napasok mo, Grace? Sambit ng dalaga habang nakatanaw sa bintana. Alanganin to sa pinasok itong sitwasyon, pero wala naman itong choice. Yun na kasi ang pinakaligtas sa lugar para sa dalaga sa ngayon, lalo't wala pa itong lakas ng loob na magpakita sa kanila.
Muling naupo sa silya si Grace. Tinungkod na magkabilang siko sa mesa, tsaka ito nagtakip ng muka. Nakita ko na po si Grace. Nakangiting bungandig Clyde kay Manang. Napatingin sa kanya ang matanda. Talaga? Saan? Dito sa bahay. Nakangiting sagot niya habang naglalakad papasok. Naupo siya sa gilid ng kama malapit kay Manang. Natawa si Manang. Naluloko ka na ba? Para naman mapupunta dito si Grace? Kusa po siyang dinala sa akin ng tadhana. Natatawang sabi niya. Kurot noong napangiti ang matanda. Si Rica po, si Grace. Dugtong niya. Napaawang ang labi ni Manang Beth, sabay napangiti. Talaga? Kaya naman pala magaan ang loob ko sa batang yun eh. Hindi niya rin ako namukhaan ano. Paano naman po kasi, sobrang inilapan ninyo ngayon, Manang. Sexy pa po kayo noon eh. Natatawang sabi niya. Nako, nagsalita ang may laman. Eh parehas lang naman tayong payatot noon. Natatawang sabi nito. Alam na ba niya? Hindi ko pa po nasasabi sa kanya. Gusto ko po kasi munang kunin ang loob niya. Nasabi mo na ba sa pamilya niya? Bukas po bibisita ka sa kanila. Anong plano mo? Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Clyde habang nakatitig kay Manang pero hindi siya sumagot. Grace, narinig niyang tawag ni Clyde. Napatanaw siya sa bintana kung saan nakadungaw ang binata. O bakit ka narito? Nagising si Miguel. Anito? Walang kabuhay-buhay na tumayo si Grace. Dumiretso sa silid ng bata pero wala na ito sa silid ng datnan niya. Napabuga muna siya ng hangin bago naglakad papunta sa silid ni Clyde. Malayo pa lang dinignan niya ang pagpalaho ng bata kaya't napatakbo na siya. Inaalo-alo na ni Clyde ang bata nang madatnan niya pero hindi pa rin to tumitigil sa pag-iyak. Baka nagugutom. Aniya nang bumungad siya sa pinto. Agad naman lumapit sa kanya si Clyde saka nito'y pinasa sa kanya ang bata. Ako na lang magtitimpla ng gatas. Anito at saka ito lumabas. Ipinaghela ni Grace ang bata hanggang sa unti-unti na itong tumigil sa pag-iyak. Pipikit-pikit na to sa antok habang marahan niya itong niyugyug hanggang sa unti-unti na itong nakatulog. Tulog na ang bata na makabalik si Clyde. Nakahiga na to sa kama habang tinatapik-tapik ni Grace. Mukhang hindi ka naman mahirapang maging mommy sa kanya. Ani Clyde habang iniaabot ang gatas ng bata sa kanya. Sinunyapan niya lang ito pero hindi na siya kumibo. You can sleep with Miguel. Dito na lang ako sa couch. Ani Clyde na nooy nilatag na ang katawan sa sofa. Labagman sa loob niya, napilitan siyang sundin ang rules ni Clyde para hindi siya paalisin. Palabas na ng bahay ang tita ni Grace nang dumating si Clyde sa mansyon. Namilog ang mata nito at napatakip sa bibig nang mamukaan siya. Hey, hindi ba't ikaw yung boss ni Grace? What are you doing here? Namimilog ang mga matang tanong nito. Sasagot sana siya na may biglang magsalita mula sa likuran niya. Clyde, apo, what a pleasant surprise. Mabutit na dalaw ka. Kapwa sila napalingon sa matanda. Napakunot ang noo ng tita ni Grace habang si Clyde naman ay agad na lumapit sa matanda at nagbano. How are you, Lolo? Lolo? Magkakilala kayo ni Papa? Nanlaki ang matang tanong ng tita ni Grace. Natawa ang matanda. Belle naman, hindi mo ba natatandaan si Kiefer? Kiefer? Ikaw si Kiefer? Di makapaniwalang tanong nito. Gumiti si Clyde. Naglakad papalapit sa babae at saka siya nagbano. Sorry po, tita. Hindi ko po na-introduce ng maayos ang sarili ko kanina. Wow! Of all people, sa'yo pa talaga napatakbo si Grace. Nangingiting sabi nito. Napakunot ang noon ng matanda. What do you mean? Nangingiting bumaling ang tita ni Grace sa matanda. Papa, siya po ang boss ni Grace na kinukwento ko sa inyo. Gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ng matanda. Talaga? Nasa iyo si Grace? Napayo ko ang binata. Pasensya na po kayo, Lo. Hindi ko po agad nasabi sa inyo. Gumamit po kasi na ibang pangalan si Grace kaya hindi ko po siya agad nakilala. Nabuking ko lang po siya na makita siya ni tita sa restaurant kahapon. Tinakot ko nga lang po siya kaya ako napaamin. Nangingiting sabi niya. Eh kung ganun naman pala, ituloy na natin ang kasal. Excited na sabi ng matanda. Alanganing napangiti si Clyde. Iyon po sana ipapakiusap ko sa inyo, Lo. Bakit? Ano ba yon, apo? Baka po pwedeng bigyan niyo muna kami ng time na kilalanin ang isa't isa. Gusto ko po sanang kunin muna ang loob ng apo ninyo bago kami magpakasal. Napatango ang tita ni Grace. Agree ako dyan, pa. Mas okay yung kilalanin muna nilang isa't isa bago sila magpakasal. Napatango-tango ang matanda. Kung ganun eh, pag-usapan natin yan sa loob kasama ng mama ni Grace. Kiefer, ikaw na ba talaga yan?
Hindi makapaniwalang tanong ng mama ni Grace na makita si Clyde. Nangingilid ang luhang din naman ito ang pisngi niya. Ang laki ng pinagbago mo. Ang gwapo-gwapo na. Natawa ang matanda. Bakit? Gwapo rin naman si Kiefer noon. Payatot nga lang. Biro nito. Bigla silang nagtawanan. Sigurado magugulat si Grace kapag nalaman niyang ikaw yan. Sabi ng mama ni Grace. Agad siya nitong hinila paupo sa sofa at doon nila pinag-usapan ang tungkol kay Grace. Hindi naman naging mahirap para sa kanyang mapa-oo ang mga ito sa mga binabalak niyang gawin dahil malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya. Good morning, Ma'am Grace. Nakaready na pong almusal ninyo ni Miguel. Bungad ni Miri nang pagbuksan niya ng pinto. Napakunot ang noo ni Grace. Ma'am? Ngumiti si Millie. Alam na po namin ang totoo, Ma'am. Umamin na po si Sir Clyde sa amin kanina. Alanganing napangiti ang dalaga. Umaming ano? Na kayo po ang fiancé niya. Ha? Tanging nasambit niya. Natawa si Millie. Okay lang po yun, Ma'am. Huwag na po kayo mahiya sa amin. Hindi alam ni Grace kung kukontrahin niya o aayunan ang sinabi ni Millie, pero mas pinili niyang manahimik na lamang. Ibinili ni Clyde kay Dado na ihatid kayo sa office niya pagkatapos ninyong kumain. Animanang habang dinudulutan siya ng pagkain. Ramdam niya noon ang special treatment na binibigay ng mga to sa kanya, kaya medyo naaasiwa siya. Ako na po dyan, Manang. Anya na makitang maglalagay ng tubig sa baso niya si Manang. Ngumiti lang to sa kanya at nagpatuloy sa ginagawa. Huwag mo kaming alalahanin. Parte ng trabaho namin to. Wala nagawa si Grace kundi sa kanya lamang ang mga tao doon at ang nais mangyari ni Clyde. Komportable na siya sa lugar na iyon. Ganon din sa mga tao roon kaya wala na siyang balak na lumipat pa ng ibang lugar para lang magtago. Pagpasok pa lang ng gate, sinilubong na siya ng magiliw na pagbati ng mga gwardya. Kasunod niya noon si Dadon na ay bitbit ang mga gamit ng bata habang naglalakad sila papunta sa opisina ni Clyde. Hi babe! Silubong ni Clyde sa kanya. Nagulat pa siya nung isaklit nito ang kamay sa bewang niya. Tsaka siya nito dinampian ang halik sa labi. Nasa likod niya noon si Dado kaya hindi siya agad nakapag-react. Sir, saan ko po ilalagay ito? Talong ni Mang Dado habang hawak ang bag. Nakangiting inabot yun ni Clyde saka nito sinakbit sa balikat. Para saan yun? Kurot ang noong bulong niya na makaalis si Mang Dado. Nakangiting sinaklit ni Clyde ang mga kamay sa bewang niya tsaka siya nito niyakap. Naipit sa gitna na noon ang bata. Anong ginagawa mo? Mariing tanong niya. Look at your back. Bulong nito bago ito bumitiw sa kanya. Kinuha nitong bata at saka ito ngumuso sa likuran. Pasimpleng lumingon ang dalaga at doon niya nalang napansin ang mga empleyado na katanaw sa kanila mula labas. Hindi mo ba ibababa ang blinds? Pilit ang iting tanong niya. Sanay ang mga tao ko na nakataas yan. Kapag binaba ko yan, iisipin nila na may gagawin tayong kakaiba. Nangingiting sabi ni Clyde. Pati ba rito, kailan kong umarte na fiancé mo? Tumango si Clyde. Baka mag-imbestigang DSWD, kailangan natin maging handa. Parang di naman yata makatotohanan kung hindi magagawi sa opisina kong fiancé ko, hindi ba? Hindi na ako mibo si Grace na nooy naupo na lamang sa mahabang sofa. Nangingiting naupo si Clyde sa bilog na upuan, tsaka nito inisog pamalapit sa dalaga. Tinuntong nito ang bata sa mga tuhod nito at tsaka nito inihirap. Wala ka pa nga palang mga damit. Anito na mapansin ang suot niya. Inabot ni Grace ang kamay ni Miguel sa kanya ito nilaro. Pahiram lang ako ng t-shirt ni Manang, aniya. Bakit naman pala sa'yo yung t-shirt ko? Namula ang pisngi ng dalaga. Sa'yo to? Namimilog ang mga matang tanong niya. Pigil ang iteng tumangutango si Clyde. Napatakip sa mukha si Grace. Grabe nakakahiya. How does it feel? Nasuot-suot mong damit ko. Nakangising tanong ni Clyde. Mas lalo pang namula ang pisngi niya sa panunoksong ginagawa nito kaya sinipa niyang panito at muling nagtakip ng mukha. Kinalong ni Clyde ang bata at natatawang binaklas sa pagkakatakip ang kamay niya. It's okay babe, you'll get used to it. Anito. Napakunot ang noo ni Grace. What do you mean? Why should I get used to it? Sa halip na sumagot, nangingiting inabot sa kanya ni Clyde ang bata. Tatapusin ko lang ginagawa ko, tapos lalabas tayo para mapamili kita ng mga gamit mo. Huwag na, ayos lang ako. Behave, kung ayaw mong ibalik kita sa inyo. Nakangiting sabi nito. Mula sa gilid ng mata, natanaw niya ang mga taong nagkukumpulan at nakatanaw sa kanila kaya hindi na siya nag-react sa ginawa nito. Batid niyang wala kang kay Clyde ang mga bagay na yon, pero boss siya nababagabag sa mga kinikilos ito. Unti-unti nang umeepekto kasi sa kanya ang ginagawa nito. Larawan sila ng isang masayang pamilya habang namamasyal sila sa mall.
Bit-bit ni Clyde ang mga pinimili habang karga-karga niya naman ang bata. Babe, saan mo gustong kumain? Tanong ni Clyde. Napakunot ang noon niya. Babe, bakit ayaw mo? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Natawa si Grace. Grabe yung mga pasabog mo ha. Ang lawak pala ng cover ng mga condition mo. May endearment pa talaga. Baka naman mahulog ako sa'yo niyan. Yun nga ang gusto ko eh. Mahinang sagot ni Clyde. Ano? Wala. Malinaw sa pandinig niya ang sinagot ni Clyde kahit hindi nito kinumpirma. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang may madaanan silang bench. Tumigil si Clyde sa kanito binaba ang bitbit na shopping bag. Pagod ka na? Anitong bumaling sa kanila ni Miguel. Hindi pa siya nakakasagot, kinuha na nito sa kanya ang bata. Pagod at nananakit na ang mga paa niya noon sa pag-ikot sa mall, kaya't napaupo na lang siya sa bench. Naiwang nakatayo sa harapan niya mag-ama. Babe, anong gusto mong kainin? Ani Clyde ano yung naayos pang nakaangat niyang buhok. Umakyat ang kilabot sa pisngi niya sa ginawa ni Clyde at di niya nakikita ang sarili. Ramdam niya ang pabumula ng mga pisngi niya noon. Umayos ka nga? Ano bang pinagagagawa mo? Nakasimangot na sabi niya. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Nangingiti ang tanong ni Clyde. Kitang-kita kasi nito ang pabumula ng mukha niya. Alam ko yung ginagawa mo. Nagpapa-fall ka eh. Diretso ang sabi niya. Natawa naman ito. Nagpapa-fall. Napa-fall ka na, ganon? Grabe, ang rupok mo naman pala. Matalim ang tinging pinukol niya sa binata. Napipikon na ako sa'yo ha. Kapag di ako nakapagpigil, iiwanan ko na kayo rito. Hindi ngumingiting sabi niya. Nakangiting naupo si Clyde sa tabi niya. Hinawakan itong isang kamay ni Miguel at saka nito pinangkalabit sa kanya. Sorry po. Parang batang naglalambing na sabi nito. Napangiti ng dalaga. Baliw. Mahinang sabi niya habang kinukuha ang bata. Napabuga naman ng hangin si Clyde. Sabit ang first attempt niyang kunin ang loob ng dalaga. Mukhang kailangan niya magpalit ng strategy bago pa ma-turn off sa kanya. Nasasala noon si Grace habang nakikipaglaro sa bata nang tumunog ang doorbell. Tatayo sana siya para buksan ang pinto pero natanaw na niyang nagmamadali pababa ng hagdan si Clyde. Ako na, baka si Trisha na yan. Anito at saka ito dumiretso sa pinto. Sinong Trisha? Bulong ni Grace na nooy nakasili pa sa bintana. Kitang-kita niya na salubungin ng halik sa pisngi ni Clyde ang babae. Bumabakat ang hugis ng katawan nito sa suot nitong hapit na pantalon na tinirnohan ng maikling blouse. Tanaw na tanaw niya ang pusod nito kahit sa malayo. Matangkad ang babae, morena at may balingkinit ang pangangatawan kaya na sa mga nakikita niyang modelo sa mga magazines. Nakaponytail ang tuwid at mahaba nitong buhok na lalo nagpaangat sa ganda nito. Hello Miguel, I miss you. Anang babae habang naglalakad papalapit sa kanila. Parang wala itong nakita na agad dumiretso sa bata. Grabe, ang laki-laki mo na. Anito habang kinukuha ang bata na nooy nakaupo sa sahig na nasasapinan ng carpet. Hindi umimik si Grace na nooy nakatingin lang sa kanila. Medyo nabastos ang dalaga sa ginawang yun ng bisita dahil hindi malang ito nagpasintabi sa kanya at basta na lang nitong kinuha ang bata. Na para bang hindi siya nito nakikita. Naisip niya noon baka ito ng mama ni Miguel kaya't nagsawalang kibo na lamang siya. Hinintay niyang ipakalala siya ni Clyde bilang fiancé para naman medyo makabawi siya sa babae. Pero hindi yun nangyari. Hindi siya nito pinakilala kahit bilang yaya, making her feel that she's a nobody. Umakyat ang dalawa sa itaas dala ang bata na para bang hindi siya nakita ng mga ito kaya mas lalo siyang nagit-ngit sa galit. Halos maluha siya sa sama ng loob noon pero pilit niyang kinakalmang sarili. Wala naman kasi siyang karapatang magalit. Kasalukoy niyang niligpit ang mga laruan ni Miguel na biglang sumulpot sa Joy. Ma'am, Marienda na po kayo, sabi ni Manang. Anito nang lumapit sa kanya. Stop calling me ma'am, Joy. Hindi naman ako talagang amo nyo rito. Tsaka baka hindi naman ako yung ma'am na inaalok ng merienda ni Manang. Baka yung babae sa itaas. Blanco ang mukhang sabi niya. Napangiti naman si Joy. Hindi ko po kilala yung babae sa itaas. Ngayon ko lamang po yung nakita. Bago lang si Joy kaya malamang sa hindi nga nito kilala ang babae. Saka Grace pong binanggit na pangalan ni Manang. Wala pong ibang Grace dito, hindi ba? Nangingiting sabi pa nito. Napabugan ng hangin si Grace. Baka sabi kay Manang salamat. Busog ba ako kamo? Aniya at saka siya tumayo bit-bit ang box ng mga laruan. Napakamot na lamang sa ulo si Joy. Bakit na si Grace? Nang masalubong niya si Clyde kaya bigla siyang napahinto. Grace, pakigawan naman ng kape ang bisita ko.
Anito, blanco ang mukha na tiningnan niya si Clyde at saka siya bahagyang tumango. Hahakbang na sana siya pasulong ng muli itong magsalita. Pakitimpla rin ng gata si Miguel. Tumango lang siya at saka siya nagpatuloy sa pag-akyat. Matamlay at walang kabuhay-buhay na nilampasan niya si Clyde, kaya lihim itong napapangiti nang lumingon sa kanya. Nang makapasok sa salid ng bata, binagsak ni Grace ang box at saka siya sumubsob sa kama. "I hate you!" Nangangilid ang luhang sambit niya. Hindi niya maintindihan kung ba't gano'n na lamang ang sama ng loob niya ng mga sandaling iyon. Sobrang bigat ng loob niya sa ginawang iyon ni Trisha, lalo na ang ginawa ni Clyde na hindi mo lang siya ipinakilala. Pero bakit nga ba siya kailangan ipakilala? Di naman siya totoong fiancé nito. May kung anong kumirot sa dibdib niya si isiping espesyal marahil kay Clyde ang babaeng yon, kaya hindi na nila kailangan magpanggap sa harapan nito. Doon naging malinaw sa kanyang lahat. Wala lang kay Clyde ang lahat ang pinapakita nitong kabaitan sa kanya. Ang pagiging malambing at maalaga nito sa kanya ay parte lang ng pagpapanggap, kaya hindi siya dapat nadadala sa matatamis itong pananalita. Matapos maikondisyon ang sarili, bumaba siya sa kusina, pero bigla siyang natigilan ang maabutan niya na nagtitimpla ng kape ang binata. "Ang tagal mo kasi, kaya ako na lang gumawa." Kunway, sabi nito. "Ako na dyan, sir," aniya. Napakunot ang noo ni Clyde. "Ano yun? Bakit ganyan naman ang tawag mo sa akin?" Hindi pa po ba tapos ang pagpapanggap? Kala ko po kasi tinapos yun na kanina." "Hindi," tumitingin, sabi niya. Naningkit ang mga mata ni Clyde. Itinigil ang ginagawa at saka ito dumukwang sa kanya. Halos malanghap na niya ang pabango nito sa sobrang lapit ito sa kanya. "Galit ka ba?" Hindi umimik ang dalaga na nooy agad na umiwas ang tingin. "Trisha is just a friend. Wala kaming relasyon," ani Clyde at saka nito binalikan ang kape. Napasulyap siya sa binata. "Iayos mo yung mukha mo. Hindi bagay sa iyong nakasimangot," nakangiting sabi nito. Napahagat sa labi si Grace para kasing pinagtitripan siya ni Clyde. Padabog na inabot niyang feeding bottle at lata ng gatas. Pero bago niyang babuksan ang lata, biglang nagsalita mula sa likuran si Millie. "Ma'am Nikki, nag-akit na po ako ng gatas kay Miguel," anito at napaawang ang mga labi niya. Bumuga muna siya ng hangin para i-release ang tinitimping galit bago siya humarap kay Millie. "Ano yung dala mo?" "Magmerienda na raw po kayo," sabi ni Sir. Anito habang iniaabot sa kanyang dala nitong pizza at milk tea. Napakunot ang noo niya. "Sino nag-order nito?" Napangiti si Millie. "Si Sir Clyde." Biglang natigilan si Grace. Posible kasi na nagkamali lamang si Millie. "Baka nagkamali ka lang. I'm sure hindi para sa akin yan," aniya at sa kanya ito binalik. "Babe naman, nagtatampo ka pa ba sa akin?" Ani Clyde na nooy bigla na lang sumulpot. Mas lalo nagsalubong ang kilay ni Grace. Obvious kasi na pinaglalaroan na siya nito sa pabago-bagong trato nito sa kanya. Pasimpleng inilapag ni Millie ang pizza at milk tea at saka ito lumabas. "Ayaw mo ba ng pinabili ko?" ani Clyde na makalapit sa dalaga. Napatiim bagang ang dalaga. "Kanina lang parang hindi ako nag-i-exist sa paningin mo. Tapos ngayon pa fall ka na naman. Pinaglalaroan mo ba ako, ha?" Natatawang pinisil ni Clyde ang pisngi niya. "Nagsiselos ka ba?" Galit na hinawi niya ang kamay nito. "Bakit kayong mga lalaki? Iisang nasa isip sa tuwing makaka-offend kayo at magre-react ang babae. Porket nagalit, selos agad? Hindi ba pwedeng na-offend lang?" "I'm sorry if I offended you. San banda ka ba na-offend?" "Hindi na kayo may kandalaga." "San banda nga ba siya na-offend at bakit siya na-offend?" Alam niya nang isusunod ang tanong ni Clyde kaya tinanong niya na rin ang sarili. Pero maging siya, hindi niya rin alam ang tamang sagot sa tanong na yon. Nang hindi siya kumibo, inabot ni Clyde ang milk tea na inilapag ni Millie at saka ito itinikman. "Masarap naman na," kunway sabi nito. Matalim ang tiging ipinukol niya sa binata. "Ang lakas ng tama mo," aniya at sa kanya ito iniwan. Natatawang sinundan siya ng tingin ni Clyde. "Let's see how long you can endure this roller coaster feeling, babe." Ilang araw na naghihintay si Grace sa tawag ng tita niya pero hindi pa rin to nagpaparamdam sa kanya. Gustuhin man niyang tawagan to para makibalita, hindi niya magawa. Naroon kasi ang takot niya na baka matrace ang location niya. Hindi rin kasi siya sigurado na mapapanindigan ng tita niya ang pangako sa kanya na hindi nito sasabihin sa iba na nakita niya. "Babe, lalabas ako. May gusto ka ba bang ibabili?" ani Clyde habang nagsusuot ng t-shirt.
Napasulyap siya sa binata na nooy kasalukuyang nag-aayos ang sarili. Nasanay na siya sa ganong sa setup nila na para silang tuloy na mag-asawang nasa isang silid. Pero hindi naman tumatabi sa kanila si Clyde. Nasanay na rin kasi itong matulog sa sofa. Bakit todong papogi mo? May date ka ba? Napalingon sa kanya si Clyde. Guwapo ba? Nakangiting tanong nito, sabay angat na magkabilang balikat habang inaayos ang damit. Hindi sumagot si Grace na nooy nakatingin lamang sa kanya. Palabas na si Clyde nang bigla itong yumuko at tumalik sa pisngi niya. Bye! Anito saka lumabas. Di na rin siya nagre-react sa mga ganong gawin ni Clyde dahil parte raw yun ang kasunduan nila. Kailangan niya raw kasing masanay sa ganon para maging natural ang kilos nila. Ang di alam ni Clyde noon, unti-unti na siyang nahuhulog sa patibong nito. Pards, negative. San bang planeta mo napulot ang isang yon? Di nag-i-exist ang pangalan niya sa database. Wala siyang record sa munisipyo ng Quezon City. Inisa-isa ko na rin ang mga barangay pero walang ganong pangalang nakikita. Ani Luis. Nagkita sila noon sa isang coffee shop matapos na itong tawagan. Huwag mo nang intindihan ang tungkol doon, Pards. Okay na yon, ani Clyde. Napakunot ang noon ni Luis. Anong okay? Pinaalis mo na ba siya? Hindi, Pards. Basta okay na yon. Napairing si Luis. Ang labo mo. Pards, hindi ba may vacation house kayo sa Bataan? Tanong ni Clyde. Oo, bakit mo na itanong? Pwede ko bang mahiram na isang linggo? Napakunot ang noon ni Luis. Isang linggo? Bakit? Mag-honeymoon ka ba? Nangingiting tanong nito. Natawa si Clyde. Gago. Anong honeymoon ang pinagsasabi mo dyan? Magbabakasyon lang kami ng fiancé ko. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Fiancé? Kailan ka pa na-engage? Bakit wala yata ako nabalitaan? It's a long story, Pards. Pasensya ka na. Hindi ko na pwedeng sabihin sa'yo eh. Napailing si Luis. Ang labo mo naman, Pards. Di wala nga akong alam na nagka-girlfriend ka. Tapos, aaminin mo ngayon na may fiancé ka? Magkaibigan pa ba ang tawag mo sa atin yan? Huwag ka ng maraming tanong. Ipahiram mo na lang sa akin ang susi ng rest house ninyo. Pambihira ka? Kala ko pa naman babayaran mo na ako kaya ka nakipagkita sa akin. Naiiling na sabi ni Luis. Natawa si Clyde. Nakaready na yung check mo. Daanan mo na lang sa sekretarya ko. Basta ipahiram mo lang sa akin ang vacation house nyo. Kailan ba? Tanong ni Luis. Hindi ko pa sure. Sinasabihan na lang kita. Sige, daanan mo na lang ang susi sa bahay. Thank you, Pards. Nakangiting sabi ni Clyde, sabay tapik sa balikat ni Luis. Naka-maternity leave yung sekretary ko ngayon. Baka gusto mong pansamantalang pumalit. Ani Clyde habang nag-aagahan sila. Talaga? Pwede ako ron? Ani yan ang nooy na opo sa tabi ni Clyde. Ano bang natapos mo? Architecture. Napakunot ang nooy ni Clyde. Natapos mo naman palang course mo. Bakit yayang ina-applyan mo? Siyempre, kasunod ng pagbabago ko na identity, burado na lang yung pagiging architect ko. At isa pa, ito lang paraan ko para hindi ako matunto ni Lolo. Di kasi naiisiping pasukin ko ang trabahong to eh. Bahagyang napangiti si Clyde. Ang taba talaga ng utak mo. Naisip mo ba yun? Tigil ang ngiting tubango ang dalaga. Anyway, I think kaya mo naman yung trabaho ni Mayet, ani Clyde. Paano nga pala si Miguel? Si Manang na munang bahala habang nasa office ka. Hindi nagpahalata si Grace pero na-excite siya sa ideyang iyon. Isa yon sa pinapangarap niyang trabaho ng bata pa siya, yung may boss sa pinagtitimpla ng kape. Magbihis ka na, ihintay na lang kita sa labas, ani Clyde matapos sumubo ng ilang subo. Napakunot ang noon ng dalaga. Ngayon na ba? Oo! Oh! Agad nang tumayo si Grace at patakbong umakyat sa hagdan. Nangangiting sumulyap si Clyde kay Manang. Hindi siya mukhang excited na no? Natatawang sabi ng matanda. Natawa na lang din si Clyde. Hindi iyon ang unang beses na napadpad siya sa opisina ni Clyde, pero hindi pa rin mawala ang curiosity niya sa paligid. Para siyang batang nagpalingalinga sa paligid, tila amazed na amazed sa nakikita. Makabago kasi ang design ng company ni Clyde, malayong malayo sa makalumang kumpanya ng lolo niya. Puro salaming dingding ang nakikita niya sa paligid, gaya ng sa mga teleserying na papanood niya sa telebisyon. Meron ding mga standee ng mga sikat na artista sa bawat sulok ng company. Sila yung mga sumikat na naging talent ang kumpanya. Bukod kasi sa advertising, nag-handle din ang mga talent ang company ni Clyde. Nakatayo na sila noon sa tapat ng elevator, pero panay pa rin ang sulyap niya sa paligid. Bahagyang sumulyap sa kanya si Clyde sabay napailing. Nang bumukas ang elevator, pumasok si Clyde, pero abala pa rin ang mata niya sa paligid. Hey, hindi ka ba sasabay? Tanong ni Clyde.
Nasara na ang pinto nang bigla siyang humakbang kaya agad na pinindot ni Clyde ang button. Tsaka siya nito mabilis sinila papasok. Napasandal si Clyde at napasubsob naman siya sa dibdib nito. Kapwa sila natigilan na magtama ang kanilang paningin. Haramdam nila noon ang bilis ng tibok ng puso ng bawat isa. "Are you okay?" ani Clyde nang bahaga siyang itulak papalayo. Biglang napayoko ang dalaga. "Yeah," ani niya sabay kala sa pagkakayakap sa binata. Napanunok naman si Clyde at kunwaring nag-ayos ng necktie. Nang bumukas ang elevator, nagpatiunang namabas si Clyde at sumunod naman ang dalaga. Nang dahil sa nangyari, nagkaasiwaan sila. Para silang napapaso sa isa't isa tuwing magdidikit ang balat nila. Hindi magawang gumalaw noon ni Grace habang tinuturuan siya sa computer ni Clyde. Nakaupo kasi siya noon sa harap ng computer habang nakadokwang ito sa kanya. Nakakulong siya sa mga bisig ni Clyde kaya isang maliit na galaw lamang maaaring magdikit ang mga balat nila at tumika ng tila mahinang boltahe ng kuryente sa braso, paakyat sa pisngi niya. Halos kalahating araw din silang nagturoan ni Clyde bago niya nakuha ang lahat. Kasalukuyang abala si Grace sa computer nang katukay ni Clyde ang mesa niya. Kanina pa pala ito nakatayo sa harapan niya pero hindi niya ito napapansin. "May meeting ako sa labas. Kapag may tumawag sa akin, kunin mo na lang ang mga detalye at i-email mo sa akin." Napaawang ang mga labi niya. First time niya pa lang sa trabaho kaya hindi pa niya halos gamay ang lahat. Aapila sana siya kay Clyde pero mabilis na itong nakalabas. "Kamusta ang apo ko?" Agad dabungan ni Lolo ni Grace na bisitahin niya ito. Inabot niya ang isang kamay nito at saka siya nagmano. "She's fine, Lolo. Ginagawa ko naman pong lahat para mahulog ang loob niya sa akin." "Good. If you feel the need to take advantage of the situation, then do it. I won't mind. Alam ko namang hindi mapapahamak sa iyong apo ko." Napangiti si Clyde. "Nagtatrabaho po siya sa akin ngayon bilang sekretary ko." "Madaliin mo na ang lahat, Clyde. Naiinip na ako. Gustong gusto ko nang makita ang mga magiging apo ko." Natawa si Clyde. "Relax, Lo. Darating po tayo dyan." Hapon, nang mamataan ni Grace, napaparating si Clyde kasama si Trisha, kaya agad siyang napaayos ng upo. Hindi siya pinansin ni Clyde pero nginitian siya ng babae nang dumaan ng mga to sa harapan niya. Napatiimbag lang si Grace. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya noon, lalo nang matanaw niyang ibinababa ni Clyde ang blinds. Bigla na tuloy na alala ang sinabi nito noon. "Sanay ang mga tao ko na nakataas yan. Kapag binaba ko yan, iisipin nilang may gagawin tayong kakaiba." "Puisit, ano kayang gagawin ng mga yon?" Nakatulis ang ngusong bulong niya. Iniwang nakawaang ni Clyde ang pintuan kaya tinig niyang tawanan ng dalawa na parang naglalampungan. Nagdadabog na dinukot niyang earphone sa bag, saka niya ay pinasak sa tenga niya. Tinodo niya ang sound sa pinakikinggan para hindi niya marinig ang dalawa. "Kala ko pa naman may something niya sa amin," nagdadabog na sabi niya. Matapos ang isang oras, sabay nang namabas ang dalawa sa opisina. Inaayos pa ni Trisha na gulong buhok habang naglalakad kaya mas lalo pa siya nagitngit. "Grace, mauna ka na sa bahay. Iahatid ko pa si Trisha sa kanila." Ani Clyde na nooy nauunang maglakad kasunod ng babae. Blankong mukhang tumangos ang dalaga. Nakalis na si Clyde na ma-realize niya na wala na siyang dalang pera. "My God, anong gagawin ko?" Itinukod niya magkabilang siko sa mesa. Tsaka siya napasapos sa mukha. Nakailang buga na ng hangin si Nikki. Nakailang balik na sa gate pero hindi pa rin magawang lapitan ng guard. Manghihiram sana kasi siya rito ng pamasahe. "Ma'am, ikukuha ko na po ba kayo ng taxi?" Narinig niya sabi ng papalapit na gwardya. Bigla, kinabahan si Grace. "Naku, hindi na kuya. May daraanan pa po ako dyan sa malapit." Ani at saka siya naglakad papalabas. Hindi kinaya ng mukha niya manghiram ng pera, kaya nagdesisyon na lamang siyang maglakad na lamang. Medyo umaambon na pero hindi alintana ni Grace ang mahinang patak ng ulan. "Manang, dumating na po ba si Grace?" tanong ni Clyde habang naguhubad ng jacket. Napakunot ang noo ni Manang. "Bakit? Hindi mo ba siya kasama?" "Pinauna ko na po siyang umuwi ah. Wala pa siya rito." Biglang kumulog ng malakas kaya't kapwa sila napatingin sa bintana. Bumubuhos ang malakas na ulan noon. Napahagat labi si Clyde nang matanaw ang pagguhit ng matalim na kidlat. Dali-dali niyang sinuot ang hinubad na jacket at patakbo siyang lumabas. Pero natigilan din siya na mabungaran niya ang basang-basang dalaga. Yakap-yakap ito ang sarili habang nanginig sa ginaw. Agad niyang hinubad ng suot ng jacket sa kanya binalo sa dalaga. "Bakit nagbasa ka sa ulan?" tanong niya. Matalim ang tinging pinukol sa kanya ni Grace. Inihubad ito ang jacket saka ito pumasok sa loob.
Ganun na lamang ang pag-aalala ni Manang nang masalubong ang basang-basang dalaga. Sus Mariosip! Ano nangyari sa iyong bata ka? Bakit basang-basa ka? Napayako lamang noon si Grace. Aakit na po ako. Hindi tumitingin sa amin ito. Sinalubong ng tingin ni Manang si Clyde. Hindi mo ba siya binigyan ng pamasahe? Maring hinaplos na mukha ni Clyde. Hindi po. Napailing na lamang ang matanda. Pambihira kang bata ka. Alam mo namang walang perang isang yun. Painumin mo na agad ng gamot yan bago pa yun magkasakit. Gagawin ko siya ng sabaw para mainitan na sikmura niya. Ani Manang nanood dumiretso na sa kusina. Maligaya naghintay sa kwarto ni Clyde parang nasa banyo si Grace. Nang marinig niyang pag-ingit ng pinto, agad niyang inabot ang baso ng tubig. At gamot at saka siya sinulubong ng dalaga. Pakiro umiwas na lamang ito, natindi na tumingin sa kanya. Napabuga naman ang hangin si Clyde. Binaba niya ang gamot at baso ng tubig sa lamesita at sa kanya nilapitan ang dalaga. I'm sorry, tanging nasabi niya. Pero hindi kami boss si Grace na naoy patuloy lamang sa pagtutuyo ng buhok na parabang hindi niya naririnig. Tirang kanyang hulihan. Ang mga kamay nito pero agad tong umiwas sa kanya. Ramdam niya ang matinding sama ng loob sa kanya ni Grace kaya siya nagpa siya na iwan muna ito. Inumin mo na yung gamot pagkatapos mo dyan. Ani niya bago siya lumabas. Nangilid ang luhang napaupo si Grace at saka siya sumubsob sa kama. Doon niya ibinuhos ang sama ng loob hanggang sa makatulog na siya. Madilim na sa silid nang muling bumalik si Clyde. Kinapa niyang switch ng ilaw at saka niya yun binuksan. Tumambad sa kanya si Grace na nooy nakadapa sa kama. Binaba ang dalang pagkain sa kanya nilapitan ng dalaga. Bahagyan niyang hinawi ang buhok nito na tumakip sa mukha. Sa kanya ito sinalat sa noo. Mainit ang salat ng balat ni Grace kaya agad niya itong inayos sa pagkakahiga. Kinuha ang iniwan niyang baso ng tubig at gamot saka siya muling lumapit sa kama. Nilapag niya sa tabi ng lampshade ang baso ng tubig. Saka niya inangat si Grace at sinandal sa kanya. Bahagyang umingit ang dalaga at akmang babaling sa kabila ng pigilan niya ito. Mainit ka, uminom ka muna ng gamot. Ani niya, bahagyang nagmulat ng mga mata ang dalaga pero hindi ito nagsalita. Inumin mo muna to. Ani niya at saka niya isinubo ang gamot sa dalaga. Matapos makainom ng gamot, nagtangkang lumayo ang dalaga pero agad niya itong kinulong sa mga bisig niya. I'm sorry. Ani niya sabay dampi ng halik sa ulo ng dalaga. Doon na napahagulhol ng iyak si Grace. I hate you, bulong nito. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap sa dalaga. Sorry na, hindi ko sinasadya, ani niya. Bumitaw sa kanyang dalaga at saka ito bahagyang lumayo. I'm leaving, blanco ang mukhang sabi nito. What? Uuwi na ako sa amin. Walang emosyong sabi ng dalaga. Paano yung trabaho mo sa akin? Bakit hindi si Trish ang ipwesto mo? Total naman mukhang kulang isang araw sa paglalambingan ninyo. Madilim ang mukhang sabi ng dalaga. Biglang napangiti si Clyde. Nagsiselos ka ba? Ang kapal na mukha mo. Ba't ako magsiselos? Boyfriend ba kita? Pero gusto mo ako. Seryoso ang mukhang sabi ni Clyde. Napasulyap si Grace sa kanya. Sino namang may sabi sa'yo? Maraming sabi nito. Mabilis dumukwang si Clyde sa dalaga at huli na para makaiwas ito. Hinawakan niya to sa batok at sa kanya to siniil ng halik sa labi. Namilog ang mga mata ng dalaga nang bitiwan niya ito. How dare you? Sigaw nito. Akmang sasampanin siya nito pero mabilis niyang nahuli ang kamay ng dalaga. Hinila niya ito papalapit sa kanya at sa kanya ito hinalikan sa labi. I love you, aniya. Saglit natigilan ang dalaga na nooy napatitig sa kanya. Anong sinabi mo? I said I love you. Hindi kumukurap na sabi ni Clyde. Napangiwi si Grace sabay napailing. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Anito na nooy nilakayan pa siya ng mga mata. Nangangiting pinisil ni Clyde ang pisngi ng dalaga. I mean it. Matalim ang tingin pinuko nito sa kanya, tsaka siya nito tinalikuran. Napangiti si Clyde. Akmang yayakapan niya ang dalaga mula sa likuran nang bigla itong umiwas. Pagkatapos tumayo ito tumarap sa kanya. Gusto ko na magpahinga. Walang emosyong sabi nito. Wait lang, wala ka pang sinasagot sa sinabi ko. Reklamo niya. Bakit anong gusto mong isagot ko? Mahal din kita? Bakit hindi pa ba? Natawa si Grace. Are you out of your mind? Napaawang ang mga labi ni Clyde na nooy napatitig lamang sa dalaga. Ramdam niya sa sarili niya na hindi ito nagsasabi ng totoo sa kanya. Pero hindi na siya nakipagtalo pa sa dalaga. Marami pa naman siyang pagkakataon para mapaamin to eh.
Biglang napaigtad si Clyde na marinig niya ang mahinang pagdating ni Grace na nooy mag-isang nakahiga sa kama. Agad siyang tumayo at lumapit sa dalaga. "Grace, are you okay?" tanong niya. Alanganing sinulat niya ang noon ng dalaga. "My God, ang taas ang lagdat niya!" Bulong niya at agad siyang kumuha ng basang bimpo sa kanya pinunasan ang buong katawan ng dalaga. Matapos yun, ginising niya ito at pinainom ng gamot. Nanginginig sa ginaw noon si Grace. Narinig niyang usal nito. Bahagya siya napangiti. "I'm sorry." Mahinang sabi niya at sa kanya to dinampian ng halik sa labi. Wala na si Grace na magising. "Siya, tanging ang mga bakas na lang ng pinaggawa nito ng bimpo at balanggana ang naiwan sa sahig. Mabuti naman at gising ka na. Magagahan ka para makainom ka ng gamot." Ani manang habang papasok sa kwarto. "Si Miguel po?" Alanganing tanong niya. "Nandon kina Maylie at Joy. Maagang umalis si Clyde. Mayaayusin lang daw siya sandali sa opisina." Ani manang habang nilalapag ang tray sa kama. "Kumain ka na. Kagabi pa walang laman yung sikmura mo." Ani manang habang nililigpit ang mga kalat sa sahig. Bahagyang umiti si Grace. "Salamat po." Nagpapahinga na noon si Grace nang dumating si Clyde. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" Ani to sabay salat sa noon niya pero agad niya ring hinawi ang kamay ng binata. Naupo ito sa gilid ng kama at saka ito humalik sa pisngi niya. Napakunot ang noon niya. "Kailangan mo ba talagang humalik sa akin tuwing aalis at darating ka? Sungit-sungit mo naman. Ano ba naman yung halik sa pisngi? Big deal na ba yun sa'yo? Ginagawa na naman yun ng mga magkakaibigan na." "Bakit? Kaibigan ba kita?" Natawa si Clyde. "Gutom ka na siguro, no? Eto, may dala akong prutas para sa'yo." Anito sabay lapag ng supot ng prutas sa tiyan niya. Matalim ang tinging pinukol niya kay Clyde. Para kasing nananadya na lang to eh. Pero hindi yun pinansin ng binata. "Ah, wala nga palang kutsilyo." Anito sabay tayo. Nang makabalik to, may dala na itong kutsilyo at plato na agad nilapag sa tiyan niya. "Siguro naman marunong ka magbalat niyan." Anito nang muling maupo sa bandang paanan niya. Tinapo niya lang to ng tingin saka siya muling inalis si Clyde ang supot ng prutas sa tiyan niya maging ang nilapag nitong plato at kutsilyo. Pagkatapos na upo ito malapit sa kanya at saka nito hinawi ang buhok niya. "Don't touch me," mariing sabi niya. Biglang natigilan si Clyde. Napabuga pa ito ng hangin bago ito nagsalita. "Look, alam ko mali yung nagawa ko. Di ka naman kasi alam na wala kang dalang pera kahapon. Bakit di mo na lang aminin na pinagtitripan mo kung matagal na? It's very obvious naman, Clyde. Di naman usual yung mga pinagagagawa mo eh." "Ano bang sinasabi mo? Magmamaang-maangan ka pa. Ilang beses mo na itong ginawa eh. Hindi ako tanga para hindi ko malaman na pinaglalaroan mo ko. Sometimes ang bait-bait mo, tapos bigla mo na lang ko i-ignore. I'm not stupid, Clyde. I know what you are doing. Kapag pinaglalaroan mo rin ang feelings ko, mas mabuti pa. Umuwi na lamang ako." Hindi tumitinging sabi niya. Napaawa ang mga labi ni Clyde. Tinangka niyang abutin ang kamay ng dalaga pero agad itong umiwas. Wala na siyang nagawa kundi iwan ito. "Ma'am, kain na raw po kayo," sabi ni Sir. Ani Millie nang ilapag ang tray ng pagkain sa lamesa. "Ikaw ba nagpalit ng damit ko kagabi, Millie?" Bigla niya naisipan na itanong. "Naku, hindi po. Si Sir Clyde po ang nag-alaga sa inyo magdamag. Wala nga huhalo siyang tulog eh. Ginising niya nga po kami ng madaling araw para humingi ng gamot." Napaawang ang labi niya habang nakikinig siya kay Millie. "Nakakaingit po kayo, ma'am. Halatang patay na patay sa inyo si Sir. Kung nakita niyo lang po kung paano siya mataranta kagabi. Biro niyo, may gamot naman po sa kwarto niyo pero naghahanap siya ng iba. Yung mas effective raw at mas mabilis bumaba ang lagnat ninyo." Biglang nahulog siya sa malalim ang pag-iisip matapos yung makausap si Millie. Totoo na nga kaya ang feeling sa pinapakita sa kanya ni Clyde? Nang gabi rin yun, humingi na ng saklolo si Clyde sa tita ni Grace. "Hello, Tita Belle. May problema po ako. Baka naman po pwede niyo akong tulungan?" "Sure, darling. How can I help you?" Ilang minuto rin sila nag-usap ng tita ni Grace bago niya binaba ang phone. Papasok na siya sa salid na mauling na ganyang may kausap si Grace sa cellphone. Mukhang agad umaksyon ng tita nito sa problema niya. Hinayaan niya munang matapos ang tawag bago siya pumasok sa kwarto. Nakatakip ang mga kamay ni Grace sa mukha nang pumasok siya sa kwarto. "What's wrong?" Ani niya nang lapitan niya ito. Pero hindi sumagot ang dalaga.
Hey, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Nag-aalala ang tanong niya. Unti-unti, yumagyog ang balikat nito hanggang sa tuloy na itong mapaiyak. Tumawag sa akin si tita. Ayaw pa rin daw mag-give up ni Lolo. Nakipagsanib-persa na raw si Lolo kay Kiefer para mahanap ako. Anito sa pagitan ng pag-iyak. Kinabag niya si Grace at sa kanya ito nanila sa dibdib niya. Ano bang pwede kong maitulong sa'yo? Kunway sabi niya habang hinaplos niya ang gawing likuran nito. Gusto ko magpakalayo-layo rito, ani Grace. Bagyang tinulak papalayo ang dalagat sa kanya ito tinignan sa mga mata. Are you willing to go with me? Seryosong mukhang tanong niya. Bagyang tumango ang dalaga. Are you sure? Yeah. Mahinang sabi nito at bahagyang napangiti si Clyde. Okay, I will help you. Tinuyo niyang luha sa mata ng dalaga. Sa kanya ito muling niyakap. Nang makatulog si Grace, tinawagan ni Clyde si Luis. Hello, Pards. Available bang vacation house niyo this weekend? Sige, Pards. Ipaparinis ko muna sa caretaker. Kaso wala mag-aasikasa sa inyo ron, ha? Kakapanganak lang ng anak ng caretaker namin kaya nagpaalam muna. Wala raw kasi mag-aasikasa sa mga apo niya. Okay lang, Pards. Kayang-kaya ko na yon. I suggest dun kayo magstay sa second floor para ma-enjoy niyo ang view. Sige, Pards. Thank you. May utang ako sa'yo. Natawa si Luis. Naku, walang problema dun, Pards. Sigurado ka bang bakasyon lang yan? Baka honeymoon na yan, ha? Natawa si Clyde. We'll see kung saan kami aabot ang fiancé ko. Biro niya. Uy, Pards, sinahinay lang. Natatawang sabi nito. Oo na, sige na. Daanan ko na lang sa inyo yung susi sa Friday. Nangingiti pa si Clyde na ibaba niya ang phone. Napasalip siya kay Grace na nang imahimbing na natutulog. Muli niyang sinalat ang noon nito bago niya ito kinumutan. Nang sumunod na araw, bumuti ng pakiramdam ni Grace. Gusto na sana niyang pumasok sa opisina pero pinigilan sa ni Clyde. Magpahinga ka muna, tsaka ka na lang pumasok. Ani Clyde na nooy nag-ahis ng sarili sa salamin. Okay na to, wala na akong lagnat. Akmang bababa na siya ng kama nang bigla siyang harangin ni Clyde. Next week ka na lang pumasok. Ipahinga mo muna yung katawan mo, ani to. Napakibit balikat lang ang dalaga. Okay, fine. Next week na lang. Good. Nakangiting sabi ni Clyde na nooy nag-ayos ng sarili sa salamin. Okay na ako. Wala na akong lagnat. Nakatalikod si Grace sa pinto habang pinagihay lang bata nang dumating si Clyde. Di niya namalayan ang paglapit nito. Napaigtad siya nang dumampi sa pisngin niyang labi nito matapos itong humalik sa bata. Gumapa ang kilabot sa pisngin niya noon sabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Agad siyang nag-iwas ang tingin. Liim na napangiti si Clyde sa naging reaksyon niya. Sinadya kasi niyang idampi ang labi sa pisngin niya. Ramdam na kasi nito noon na namumuo ang feelings niya kaya mas lalo pa siya nitong tinutukso. Ayusin mo yung mga gamit o papunta tayo sa bataan. Bukas. Ani Clyde habang nagkakalas ng necktie. Bataan? Kasama ako? Hindi ba pwedeng maiwan na lang ako rito? Ani niya. Napakunot ang noon ni Clyde. Kala ko ba gusto mong lumayo? Pati ba si Miguel isasama natin? Gumuhit ang pilong ngiti sa mga labi ng binata. Bumaling to sa kanya at saka ito humakbang papalapit. Bakit? Gusto mo ba tayo lang dalawa? Pwede naman nating iwan si Miguel. Kunway sabi ng binata. Parang napapasa umiwas ang tingin ng dalaga. Hindi ah, gusto ko nga kasama siya eh. Nailing na tinalikuran siya ni Clyde at saka nito binuksan ng cabinet. Ayusin mo na rin ang mga gamit ng bata para ready na tayo tomorrow morning. Anito habang kumukuha ng damit. Noong gabi yun, di na nakatulog pa si Clyde. Excited kasi siya sa magiging bakasyon nila sa bataan. Sa loob ng isang linggo, susubukan niyang mas lalo pang mapalapit kay Grace. Di naman nalalayo yung itsura ng lugar ni Luis sa dating beach resort ng lolo niya. Kaya siguro niyang kahit pa paano, may maalala ang childhood memories nila ni Nikki. Wow! Ang ganda naman dito. Ganito yung lugar na pinupunta namin ni Lolo noon. Ani Grace habang nakadungaw sa bintana. Damang-daman niya ang malamig at preskong hangin habang binabaybay nila ang paikot na daan pababa sa vacation house ni Luis na nakatirik malapit sa dagat. Bahagyang napangiti si Clyde. Mukhang positive ang magiging resulta ng plano niya dahil ngayon pa lang may bumabalik na sa alaala ni Grace. Kaninang vacation house to? Ani Grace na makababa ng sasakyan. Karga-karga niya noon si Miguel habang tinitingnan niya ang paligid. Kasalukuyang binubuksan naman ni Clyde ang gate noon. Sa kaibigan ko, si Luis. Tara, akita tayo sa itaas. Ani Clyde nang mabuksan ang gate. Kinuha ang bata sa kanya at saka ito nagpati unang umakyat sa pangalawang palapag ng rest house. Wow! Parang batang sambit ni Grace nang dumungo sa veranda.
Mula kasi ron, tanaw niyang malinis at kulay asul na dagat. Have you been here? Aniklay na lumingon sa kanya. Dito sa Bataan? Oh, taga rito kami talaga. Dito ako lumaki. Kwento niya. Ngumiti si Clyde. Dito rin ako lumaki. Lagi kami nagfi-fishing. Sabay na dugtong pa nila. Namilog ang mata ni Grace. Talaga? Nagpi-fishing ka rin noon? Yup, with my lolo. His best friend and my childhood friend. Tumango-tango si Grace. Nakakatuwa naman. Parehas para tayo ng hobby noon. Bahagya siyang salulipan ni Clyde at saka ito ngumiti. Pagkatapos, tumanaw na to sa dagat at nilanghap ang sariwang hangin. Tulog na tulog pa si Miguel na noon ay nakasubsob sa balikat ng binata. Ilang segundo pa nilang pinagmasan ang dagat bago minaksan ni Clyde ang pinto. Nang mabuksan ang silid, tumambad ang malapit na puting kama na binudburan ng mga pulang petals. Sa gitna ng kama may dalawang puting tawal na pormang swan ang nakaupo sa mga petals na hugis puso. May mga letra ring nakadikit sa dingding na bumuo ng salitang, I love you. Mariing napapikit si Clyde. Luis, apple ka talaga. Hindi magawang kumilos noon ni Clyde sa pagkakabara sa pinto. Nasa gawing likuran niya lang kasi si Grace. Akmang sasara niya ulit ang silid nang biglang sumingit ang dalaga. Maganda bang room? Anito at saka siya hinawi pero bigla tong natigilan na makita ang dekorasyon sa loob. Bahagyang napangiti ang dalaga pero agad ding napawi na mapansin itong napangiwi si Clyde sabay napayoko. Ang sweet naman. Nagpropose siguro dito ang friend mo, Annie Grace. Lumapit siya sa kama at sa kanya isa-isang tinanggal ang dekorasyon. Malakas ang kutob ni Grace na para sa kanya talaga ang surpresang yon. Pero base sa naging reaksyon ni Clyde kasi siguro niya, hindi itong may pakanan ang lahat ng yon. Nilingon niya nun si Clyde pero wala na ito sa tapat ng pinto. Itatapon niya na ang mga nakolekta niyang petals nang maulinigan niya. May kausap sa phone si Clyde. Maingat at nikit niya ang tinga sa dingding malapit sa pinto. Sa kanya to pinakinggan. Pards, akala ko ba pinilinis mo na to? Eh ano tong mga petals na nakasabay sa kama? Ano? Bakit ako magpapasalamat? Excited akong pumunta rito tapos ganito ang madadatnan ko? Sinisira mo yung... Biglang napaurong ang dalaga. Mukhang nakikipagtalo na kasi si Clyde sa kaibigan dahil sa sinet up itong sorpresa. Hindi niya tuloy maiwasang madismaya sa narinig. Natawa si Luis. Anong sinisira? Eh tinutulungan na nga kita eh. Akala mo ba maniniwala ako na fiancé mo yan? Hindi ko nga nabalitaan na nandigaw ka eh. Look, Pards. Alam ko kung gano'ng kakalin in terms of love, kaya tinulungan na kitang dumiskarte. Hindi mo pwedeng i-shortcut yan. Duman ka sa proseso. Ligawan mo. Napailing na lang si Clyde. Tama naman kasi si Luis. Wala talaga siyang alam sa mga ganong diskarte. Nababadayon kasi siya sa mga ganon. Pards, may sarili akong diskarte. Huwag mo kong pangunahan. Pards, hindi kita pinangungunahan. Sabihin na lang natin na regalo ko yun sa inyo. Teka, sino ba kasi yung babae? Nakita ko na ba yan? Teka, huwag mong sabihin si Grace. Yung pinabackground check mo sa akin? Bahagyang natawa si Clyde. Seryoso, Pards? Siya nga yung babae? Oo na, sige na. Ibababa ko na to. Saka na lang ako magkukwento sa'yo. Natawa si Luis. Lang niya ka, Pards? Ano ba yung bagong pauso mo? Background check muna bago jawain? Ibang klase ka talaga. Sige na, bye. Naiiling na sinuksok ni Clyde ang cellphone sa bulsa. Tsaka siya tumanaw sa itaas. Kasalukoy nag-aayos ng gamit si Grace nang pumasok si Clyde. Nagugutom ka na ba? Tanong nito nang maupo malapit sa dalaga. Okay lang ako. Walang emosyong sagot ng dalaga. Iaayos ko lang yung pinamili natin sa ref. Anong gusto mong alamin? Tanong ni Clyde. Kahit ano, okay lang ako. Sulod na lang ako pagkatapos ko rito. Natamlay niyang sagot. Napabuga na lamang ng hangin si Clyde. Nawala kasi ang kaninang excitement sa kilos at pananalita ni Grace. Hindi mapakali si Clyde habang nasa kusina. Nababagabag kasi siya sa biglang pananahimik ng dalaga. Pahama ka talaga, Luis. Ayos sa sana eh, nakialam ka pa. Bulong niya sabay taga ng itak sa sangkalan. Dumingon siya sa kwarto. Pagkatapos muli siya nagpatuloy sa ginagawa. Nakaraos ang unang gabi nila roon ng tahimik at tulas nilang imikang dalawa. Kumakain ka ba nito? Sigaw ni Clyde mula sa ibaba, tsaka niya tinaas sa isang pirasong pusit. Napadungaw si Grace na nagkakape sa veranda. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sabay napangiti. Dali-dali nitong ibinaba ang tasa ng kape at sinalubong siya sa hagdanan. Pero sa pagmamadali, natalisod si Grace at dumediretso ito pasubsob sa binata. Napatihaya sa buhangin ng si Clyde at napadaga naman sa kanya ang dalaga.
Parang slow motion na nagdikit ang mga labi nila, bagay na kapwa nagpabilis ang tibok sa mga puso nila. Kapwa ng laki ang mga mata ng dalawa nang madama ang damot ng mga labi ng isa't isa. Ilang segundo rin sila sa ganong sitwasyon bago itinulak papalayo. Ni Clyde si Grace na parabang pasong-paso ito. Hindi nagustuhan ni Grace sa naging reaksyon ni Clyde, pero hindi siya nagpapahalata na nainsulto siya sa ginawa nitong pagtulak sa kanya. "Sorry," sambit ni Grace nang makatayo. Sa sobrang hiya, ay dali-dali siyang umakyat at di niya nanilingon pa si Clyde. Bumangon si Clyde mula sa pagkakahiga at saka ito nakaupo sa buhanginan. Napabugan na lamang ito ng hangin, sabay tingin sa itaas. Nabigla siya sa nangyari kaya't naitulak niya papalayo si Grace, imbes na alalayan nila itong tumayo. "Sabit ka na naman," aniya sabay kusot ng buhok. Muli siyang napabugan ng hangin bago siya tumayo. Itinabi niya muna ang dala niyang cooler bago siya sumunod kay Grace sa itaas. Naabutan niya pa ito na nalilinsan itong sugat sa dalili nito sa kanang paa. "Okay ka lang ba?" aniya na maupo sa labag. Inabot niya ang nasugatang paa ni Nikki at sa kanya iyon hinipan. Bahagyang umangat ang kuko sa kanang hindalaki ni Grace, kaya alam niyang hindi biro ang tinitiis itong sakit. Nagulat pa si Grace sa ginagawang yun ni Clyde. Taliwas kasi iyon sa naging reaksyon nito kanina at para nandidiring itinutulak siya papalayo. Tinangkang bawiin ni Grace ang paa niya pero nilakihan lang siya ng mata ni Clyde na para nagbabanta. Bahagyang napangiti si Grace. Napawi na ang kaninang sama ng loob niya. Nakatingin lamang siya kay Clyde habang hinihipan nito ang sugat niya sa paa. Matapos ang ilang segundo, sumulyap ito sa kanya. "Masakit pa?" Malamlam ang mga matang tanong nito. Alang-aling napangiti si Grace sabay umiling. Para siyang naaakit sa malambing nitong tinig. Lalo pa nga na maingat na pagpagin ni Clyde ang mga buhanging dumikit sa paa niya. "Bakit kasi ang clumsy mo?" Nakangiting sabi nito nang tumingin sa kanya. Tinulisan niya lamang ito ng uso pero hindi siya sumagot. Nangingiti niya siyang maupo at tinalian ang sugat sa paa niya. "Masakit yan kapag nasabit sa kumot." Ani daw nang muli ay tumingin sa kanya. Bahagyang napangiti ang dalaga habang nakatitig sa binata. Ilang segundo rin sila sa ganong posisyon nang bulabugin sila ng pag-iyak ni Miguel. Kapwa sila napapalingon sa silid. Napatayo si Grace pero naabot ni Clyde ang isang kamay niya. "Ako na," anito. Gumuhit ang kilabot sa buo niyang katawan nang maramdaman niyang init ang pala ni Clyde pero hindi niya magawang alisin ang pagkakahawak ito sa kamay niya. "Just stay here," anito nang bumitaw sa kanya. Napahawak sa dibdib si Grace nang tumalikod si Clyde. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Recently, napapadalas ang ganong pakiramdam sa tuwing nalapit ng malapit sa kanya si Clyde at sa tuwing magkikis-kiss ang mga balat nila. "My God! Nakanguso na nga yata ako sa kanya eh." Hindi maiwasang mapangiti ni Clyde habang pinagmamasan si Grace na sarap sa pagkaing iniihaw na pusid. "Hindi ka ba kakain?" tanong nito nang mapatingin sa kanya. Nawili kasi siya sa panonood sa dalaga. Napangiti si Clyde. Binalak niya ang plato papalapit sa kanya, tsaka siya umabot ng inihaw na pusit. Tahimik na pinagsaluhan nilang dalawa ang masarap nilang tanghalian dahil nawiwili sa pagkain. Hindi napapansin ni Grace ang paminsan-minsan na pagsulyap ni Clyde sa kanya at lihim na pagngiti. "This place reminds me of my childhood friend," ani Grace habang hawak ang bote ng beer. Nakaupo sila noon sa buhanginan at nakatanaw sa dagat. Sa tabi nila may bonfire na nagsisilbi nilang liwanag. Kapwa kasi sila hindi makatulog noon, kaya nag-ayang uminom si Clyde. Biglang napasulyap siya sa dalaga. "Childhood friend or childhood sweetheart?" kunway tanong niya. Bahagyang napangiti si Grace. "I don't know how to call it. Basta tang alam ko lang malapit kami sa isa't isa." Aniya habang nakatanaw sa dagat. "Nasaan na siya?" Gumuhit ang tipid ng ngiti sa mukha ni Grace. "Siya yung kinukwento ko sa yung pakakasalan ko sana, si Kiefer. Matagal-tagal na rin akong walang balita sa kanya." Napataas ang mga kilay ni Clyde. "Ah, yung baduy mong friend?" Binigyang diin pa niya ang salitang baduy para maalala ng dalaga kung paano siya nito nilibak. Natawa naman ang dalaga. "Baduy naman talagang pumorma yung si Kiefer noon. Ang colorful pa nga na medyas niya eh."
Nangingiting sabi pa nito, I think mama niyang may problema nun. At his age, sigurado ako susuot niya na lamang kung anong inihandang damit para sa kanya. Hindi ba? Ani Clyde sabay, sulyap sa dalaga. Alam niyang parating na yon ng kabataan nila. Pero hindi siya mapakali hanggat hindi niya na-justify ang kabaduyan niya noon. Nakakagigil kasi ang ngiti ng dalaga. Napasulyap sa kanya si Grace sabay napangiti. May point ka rin ah. Malamang si tita nga ang may problema. Kawawa naman si Clyde. Biglang napatingin ang dalaga. Wait, Clyde din pala ang name ni Kiefer? Bakit ngayon ko lang naalala yun? Nanginitin itong sabi. Hindi ka ba nagsisisi nung tinakbuhan mo siya? Tanong ni Clyde. I don't know. May part sa akin na parang nanghihinayang. Pero hindi naman kasi ako sigurado na siya pa rin yung Kiefer na kilala ko noon. Sa haba ng panahong di kami nakita, nasisiguro ko may nagbago na sa pagitan namin dalawa. Maaring tama ka. Maaring hindi na siya baduy ni manamit ngayon. What if walang nagbago sa kanya? Malamlam ang mga matang tanong ni Clyde. Biglang natawa si Grace. You mean, baduy pa rin siya? Napailing si Clyde. What if walang bago sa feelings niya? Malamlam ang mga matang umiti ang dalaga. I don't think so. Lahat naman ng tao nagbabago through the years. Tinungga ni Clyde ang hawak niyang bote ng beer bago to pilipitin kung ayaw nito talagang magpakasal sa kanya. I'm sure hindi ka naman niya pipilitin. Ayoko lang din naman siyang masaktan. Ayaw mo siyang masaktan? Anong tawag mo sa ginawa mo? Sa tingin mo ba hindi siya nasaktan nun? Nagsalubong ang mga kilay ni Grace. Hay, bakit mo ba ako kinukonsensya? Anito sabay tungga ng beer. Seryosong tumitig si Clyde sa dalaga. Kung sa akin kasi nangyari yun, siguradong masasaktan ako eh. Biglang napalunok si Grace. Parang tumatagos kasi sa kaloob-looba niya ang tingin ni Clyde. Napalagok ng beer si Grace. Hindi ka ang sinaktan ko kaya huwag ka mag-emote dyan. Natatawang sabi ng dalaga. Naiiling na tumungga ng beer si Clyde. Hindi niya gusto ang naging katwira ni Nikki kaya hindi na siya kumibo. Ilang minuto ring nabalat ng katahimikan ng paligid bago maling bumaling sa kanya si Grace. Bakit puro na lang sa akin ang pinag-uusapan natin? Magkwento ka naman ng tukol sa'yo. Nakangiting sabi ng dalaga. Biglang natigilan si Clyde. Bumaling siya sa dalaga. Bakit para naging interesado sa akin? Napafall ka na ba? Hindi ngumingiting sabi niya at napaawang ng labi si Grace na naoibong tapang na sinalubong ang tingin niya. Correction please, hindi ako interesado sa'yo. Napaka-unfair lang nun sa akin. Alam mo na halos ang talambuhay ko pero ikaw hindi ka naman nagkukwento? Ani Grace. Bakit? Ano bang gusto mong malaman tungkol sa'kin? Yun tungkol sa mama ni Miguel. Bakit hindi kayo okay? Nalingkit ang mga mata ni Clyde. May pagkamarites ka rin no? Napatuloy sa angusan ni Grace. Uy, grabe ka sa'kin ha. Okay lang naman kung ayaw masagutin. Aniya at saka maling tumanaw sa dagat. Sabihin na lang natin na mas pinili niyang sumama sa lalaki niya kaysa makasamang anak niya, ani Clyde. Napabaling sa kanya si Grace. Grabe, sakit naman nun. May mga ina pala talagang kayang gawin yun sa anak. Kaya pala ayaw mo siyang pag-usapan sa bahay. Yan, sakit sa ginoon sa iyo nun, no? Huwag na natin siyang pag-usapan. Ayoko na siyang maalala pa. Ani Clyde sabay tungga ng beer. Sa haba ng kwentuhan nila, hindi na namalayan ni Grace na karami na siya ng inom, kaya medyo dumadaldal na siya. Akala ko dati hindi kita makakasundo, mukha ka kasi masungit. Diretsahang sabi niya. Napaawang ang mga labi ni Clyde. Ako? Masungit? Narinigkit ang mga matang talong nito habang nakaturo sa sarili. Oo kaya, hindi ka ba aware? Lagi kayo magkasalbong ang kilay mo noon. Lagi ka pa nakasigaw? Natawa si Clyde. Hindi kaya? Anong hindi? Eh malapit na magdugto ang mga kilay mo sa kasungitan mo eh. Aniya sabay dutot ng daliri sa pagitan ng mga kilay ni Clyde. Hinuli ni Clyde ang kamay niya at saka siya nito tinitigan. Lasing ka na no? Naninikit ang mga matang tanong nito. Natatawang tinuro ni Grace ang sarili. Ako? Lasing? Hindi kaya? Umayos na upo si Clyde paharap sa kanya at saka nito nilapit ang mukha. Sige nga, ikis mo nga ako kung hindi ka palasing. Anito sabay tulis ng uso.
Nagulat na lang to nang bigla na itong halikan. Naminog ang mga mata ni Clyde, gayon din ang mga mata niya. Nabigla kasi siya sa nagawa niya. Napatakip na lang siya sa bibig pagkatapos. "You tricked me." Aniya sabay hampas sa braso ni Clyde. Natawa si Clyde. "Hindi ka nga lasing." Anito habang tumatayo. Parang walang nangyaring pinagpagnita ang buhangin sa gawing likuran nito. "Akala ko lasing ka na. Bubuhatin sana kita." Dugtong nito bago siya tinalikuran. Napasimangot si Nikki. "Nakakainis." Aniya na nooy nagpapadyak pa sa buhangin. "Gabi na. Akit na tayo." Narinig niyang sabi ni Clyde. Grabe siya, pinagtitripan na naman niya ako. Ani Grace na nooy tumayo na rin at pinagpagambuhangin sa gawing likuran. Aminadong dalagang lasing na siya noon pero kaya pa naman niyang sarili. Muli niyang tinanaw si Clyde. Nasa kalagitnaan ito ng hagdanan. "Tara na!" Sigaw nito at wala na siya nagawa kundi sumunod na lang. Ihiga na sana siya sa mahabang upuan pero pinigilan ni Clyde ang isang kamay niya. "Tabi na kayo sa kama ni Miguel. Ako na dyan." Anito at saka ito umabot ng unan. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya si Clyde. "What?" Kunot ang noong tanong nito. Dilapitan niya ito at saka niya sinalat sa noo. "Hindi ka naman nilalagnat. Bakit bigla kang bumait?" Nangingiti ang tanong niya. Natatawang hinawi ni Clyde ang kamay niya. "Mahiga ka na bago pa magbago ang isip ko." Mabilis pumesa si Grace sa tabi ni Miguel. Tsaka ito agad na nagtalakbong ng kumot. Isang gabi pa lang kasi siyang nahihiga sa matigas sa sahig na nakit na ang katawan niya. Kaya't sinaman tala niyang pagkakataon bago pa mawala ang epekto ng alak kay Clyde. Baka kasi lasing lang to kaya biglang bumait. "Good night." Aniya na ibaba ang kumot pero mabilis din siyang nagtalakbong. Napailing na lang si Clyde sabay napangiti. Naging mabait at malambing sa kanya si Clyde ng mga sumunod na araw. Kaya mas lalo pang nahulog ang loob niya rito. Bagay na pilit niyang pinipigil ang mangyari. Kasalukuyang naglalaro noon sa buhangin ng mag-ama na napitan niya mga ito. "Hindi ba ba tayo uuwi?" tanong niya. Kunot noong tumingin sa kanya si Clyde. "Why? Naiinip ka na ba?" Hindi, nakaakibo ang dalaga. Di naman kasi siya naiinip. Ang totoo, gustong gusto niya sa lugar na iyon. Tahimik at presko ang hangin pero hindi na kasi siya komportable sa nararamdaman niya. Kapag kasi nagtagal pa sila magkasama, baka hindi niya na mapigilan ang sarili at masama niyang nararamdaman para sa binata. Hindi niya alam kung anong totoong status na relasyon ni Clyde sa ina ni Miguel, kaya hindi siya dapat magpasubo sa nararamdaman niya. Hindi siya pwedeng ma-inlove sa isang lalaking may pananagutan na. "Okay ka lang?" ani Clyde sabay salat sa noon niya. Akay-akay nito noon sa isang kamay si Miguel. Hindi niya na namalayan na kalapit na pala ang mga ito sa kanya. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa mga labi niya. Hinawi niyang kamay ni Clyde at saka siya sumagot. "Okay lang ako," aniya. "I don't think so." Ani Clyde na ooy yung muko at kinaraga ang bata. "What is it?" Malambing ang tono ng boses na tanong nito nang muling bumaling sa kanya. "Okay nga lang ako," aniya at sa kanya kinuha ang bata. Tinalikuran si Clyde saka nagpatiro ng maglakad pabalik sa bahay. "Hey, let's take some picture first," habol ang binata. Bigla nang patigil sa paglalakad si Grace. Bumuga muna siya ng hangin bago siya muling bumaling kay Clyde. Patakbong lumapit sa kanila si Clyde at saka nito dinukot ang cellphone sa bulsa. Nagulat siya nang ihilig nito ang ulo sa ulo niya. "Smile!" Anito, sabay pindot ng camera. Pagkatapos pinakita nito sa kanyang picture. Napaka-perfect tingnan ang picture na yon. Para silang isang masayang pamilya. Biglang lumamlam ang mga mata ni Grace. Alam niya kasi pansamantalang lahat ng yon. Sooner or later mawawala rin sa kanyang mag-ama. Kaya ayaw na sana niyang pahabain pang memories nila together. Dahil mas lalo lang magiging masakit para sa kanya ang paghihiwalay nila. Nakadungaw noon si Grace sa veranda at nakatanaw sa dagat nang biglang magsalita mula sa likuran si Clyde. "Ano bang problema? Bakit parang ang tamlay-tamlay mo?" Tanong nito habang papalapit sa kanya. Saglit niya itong nilingon pero hindi niya ito sinagot. "Iniisip mo siguro siya, no?" "Sinong siya?" Kunot noong tanong niya. "Si Kiefer." Bagyang napangiti ang dalaga. "Bakit ko naman siya iisipin?" "I don't know." Kibit balikat na sabi nito. "Naisip ko lang na baka na-miss mo siya." "Mali ka. Hindi siyang iniisip ko." "Then sino?" "Ako." Nangingiti ang tanong ni Clyde. Alanganing tumungo ang dalaga. "Kayo ni Miguel." Diretsahang sagot niya.
Namilog ang mata ng binata na Noy napatitig sa kanya. Ito na ba ang pinakahintay niyang pagkakataon? Aaminin na nga kaya ni Grace ang nararamdaman para sa kanya? Nasanay akong kasama ko kayong dalawa. Kaya hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag hindi ko na kayo kasama. Para ko na kasi kayong pamilya. Nangangilid ang luhang sabi ni Grace. Napangiti si Clyde sabay napailing. Dapat ba ako matuwa sa sinabi mo? O dapat ako masaktan? Ikaw, nasa sayo na kung paano mo tatanggapin ang sinabi ko. Aniya, nalingkit ang mga mata ni Clyde. Humakbang ito isang hakbang papalapit sa kanya at sa kanya ito tinitigan. Unti-unting kinawit ito ang isang kamay sa bewang niya, saka siya nito hinapit papalapit. Dahan-dahan nilalapit ni Clyde ang wakas sa kanya na bigla niya itong itulak papalayo. I'm sorry pero wala akong malak maging mistress mo. Napatawa si Clyde. Mistress? Sino naman may sabing gagawin kitang mistress? Napatingin sa malayo ang dalaga. Clyde, please stop teasing me. Lumawang ang pagkakangiti sa mga labi ni Clyde. Bilaling nitong mukha niya tagtamang kanilang paningin. Muli kinawit ni Clyde ang isang kamay sa bewang niya at saka siya nito muling hinapit papapalapit. Sa pagkakataong yun, di niya na napigilan pang sarili. Pinaubayan na niya ang mga labi sa binata. Alanganin ang ating gumuhit sa mga labi niya. Tsaka siya tumango. Natatawang kinabig siya ni Clyde at saka siya niyakap. Palaisipan kay Grace kung anong ibig sabihin ng kinikiras na iyon ni Clyde. Pero hindi naman niya ito magawang tanungin. Sa takot na baka iba ang sagot ito sa kanya. Kaya tahayaan niya lang ang sarili na magpatangay sa agos. Hanggang sa kung saan siya dalhin ng feelings niya para kay Clyde. Bumitaw si Clyde sa pagkakayakap sa kanya at saka siya nito tinitigan. I can't believe this. Nandito ka na ngayon sa harapan ko. Anito. Nagdilema mukha ni Grace sa narinig. Isang malakas sa sampal ang pinakawalan niya sa mukha ni Clyde. Napangiwi si Clyde dahil sa sakit. Para saan yun? Kunot noong tanong nito habang hinihimas ang pisngi. Hindi ako mama ni Miguel. Huwag mo akong gamitin para buuin ang ilusyon mo na ayos na kayo. How dare do these things to me? I hate you. Aniya at takbo sa loob ng silid. Natatawang hinimas ni Clyde ang namamanid na pisngi. Mukha na misinterpret ni Grace ang sinabi niya. Dahil dito aware na matagal niya na itong pinapangarap muling makita. Inaakala nito na ang mama ni Miguel ang tinutukoy niya. Dapat ko na bang sabihin sa kanya? Bulong niya habang nakatanaw sa nakasarang pinto. Umiiyak at nakasubsob sa kama si Grace nang pasukin niya to sa kwarto. Naupo siya sa tabi nito at sa kanya ito inalo. Babe, mag-usap naman tayo. Aniya habang hinihimas ito sa braso. Get out! Ayaw kitang makita. Anito. Naiga siya sa binig Grace at sa kanya ito niyakap. It's not what you think, okay? Hindi ang mama ni Miguel ang tinutukoy ko. Hindi lang talaga ako makapaniwalang mahuhulog din ang loob mo sa akin. Unti-unting bumaling sa kanyang dalaga hanggang sa magtamang kanilang paningin. Dapat ba ako maniwala sa'yo? Tanong nito. Bahagyang napangiti si Clyde. Wala ka namang ibang choice eh. Nangingiting tiniyo niyang luha sa pisngi ng dalaga, tsaka hinawi ang nagulo nitong buhok. Ang sakit nun ah. Aniya patungkol sa kaninang sampal na inabot niya. Napangiti si Chris. Sorry. Sambit ito't napatulis ang uso ni Clyde. Nilapit niyang mukha sa dalaga at saka niya to hinalikan sa noo. Crybaby ka pa rin hanggang ngayon. Wala sa loob na sabi niya. Ganon kasi si Grace ng mga bata pa sila. Tuwing magtatampo ito sa kanya, nagkukulong ito sa kwarto at doon nag-iiyak. Tumitigil lang to kapag sinuyunan niya. Napakunot ang noo ni Grace. Bakit kilala mo ba ako noon pa? Ngumiti si Clyde sabay gulo sa buhok niya. I love you, mahinang sabi niya. Nanlaki ang mata ni Grace. Bigla itong bumangon at napaupo sa harapan niya. Alam mo na ba yung pinagsasabi mo, ha? Sobra-sobra ka na magpaasa, ha? Ano? Pati ba rin ba napaputol ang pagsasalita niya na bigla siyang sanggaman ng halik sa labi ni Clyde. Masiyong halik na yun ng binata na tumagal din ang ilang segundo. When I said I love you, I mean it. Anito nang bumitiw sa kanya. Napaawa ang mga labi ni Grace nang mapatitig siya sa binata. So ano? Ready na ba ako maging mistress? Tinapik-tapik niya ang sarili para magising sa inaakala niyang paliginip. Pero natatawang hinuli ni Clyde ang mga kamay niya. Tsaka siya nito dinampian ang halik sa labi. Hindi ka na nanaginip, babe. Totoo ang nangyayari ang lahat ng to. Kailan ka pa nagkagusto sa akin? Kurot ang noong tanong niya. Napangiti si Clyde. Ako yata dapat magtanong sa'yo niyan.
Kailan ka pa nagsimulang magkagusto sa akin? Anito sabay lapit ng mukha sa kanya. Hindi ko alam. Nakatulis ang usong sagot niya sabay iwas ang tingin. Kirulong ni Clyde sa mga palad ng mukha niya at saka nito kiniskis ang ilong sa ilong niya. Paano mo ba nagagawang palundagin ang puso ko ng ganito? Anito. Napangiti si Grace. Ewan ko siya. Aniya sabay iwas ang tingin. Natatawang kinabig siya ni Clyde saka siya nito niyakap na mahigpit. Naguhugas ang plato si Grace noon nang yumakap mula likuran niya si Clyde. Ako nang bahala dyan. Bukas. Tulog na tayo. Anito na noon hinilig pa ang ulo sa balikat niya. Sige na, mauna ka na. Tatapusin ko lang to. Di lumining yung sabi niya. Kumala si Clyde sa pagkakayakap sa kanya at saka siya nito kinabig paharap. Dinampian ito ng halik ang noon niya bago ito nagsalita. Sunod ka ha? Napangiti na lang siya sabay tango. Ilang minuto rin ang lumipas bago siya nakasunod sa kwarto. Nagihilik na si Clyde mula sa pagkakahiga nito sa mahabang upuan kaya hindi niya na ito ginising. Para di makalika ng tunog, maingat na nahiga siya sa tabi ng bata. Madaling araw na maramdaman niyang pagtabi sa kanya ni Clyde kaya nilingon niya ito. Anong ginagawa mo rito? Ano niya? Salip sumagot, iniunan nito ang braso sa kanya at saka siya nito niyakap. Tulog na tayo. Alito sabay subsob ng mukha sa likod niya. Tinangka niya pang kalasin ang kamay ni Clyde mula sa pagkakayakap sa kanya pero mas lalo lang nitong hinigpitan ng pagkakayakap. Sa ilang araw na ako walang tulog ng maayos, hayaan mo na ako matulog sa tabi mo. Bulong nito. Napabuga ng hangin ng dalaga. Pansin niya rin ang malaking eyebag sa mga mata ni Clyde kaya pinagbigyan niya na ito. Namagising si Grace, takayakap pa rin sa kanya si Clyde. Daan-daan niyang iniangat ang kamay nito pero mas lalo pa itong yumakap sa kanya. Magluluto lang ako ng almusal. Ano niya sabay pisil sa ilong nito. Nakangiting damilat si Clyde. Talagang paninindigan mo ang pagiging asawa ko ha? Naningkit ang mga matang sabi nito. Bakit ayaw mo ba? Bahagyang nilapit ni Clyde ang mukha sa kanya at saka siya nito tinitigan. Sinabi ko bang ayaw ko? I want coffee for breakfast. Nangingiting sabi nito. Tinangkang bumangon ni Grace pero agad siyang nahila pabalik ni Clyde. Hindi pa ako tapos. Gusto ko rin ng kiss. Anito sabay dampi ng alik sa labi niya. Pa-fall ka talaga? Aniya at tantang kaing tumayo, mabilis siyang nadaganan ni Clyde. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa binata. Effective naman, di ba? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Napatulis ang uso niya. Hinawakan niya magkabilang pisil nito at sa kanya pinisil. Natawa na lang ang binata. Get up! I will teach you how to cook. Anito na nooy nagpatiuna ng tumayo. Naging masaya ang mga nalalabing araw nila sa bataan. Wala silang ginawa kundi kumain at magtampisaw sa dagat kasama si Miguel. Marami-raming pictures ang nakuha niyang remembrance sa lugar na iyon. Siliguro niya kasing makakapag-capture sa lahat ng mga happy moments nila ni Clyde kasama si Miguel. Tahimik lang si Grace habang mabiyahe sila pa uwi ng Maynila. Kinakaban kasi siya kung ano ang mangyayari sa relasyon nila ni Clyde sa mga sunod na araw. Inabot ni Clyde ang isang kamay at saka iyon bahagyang pinisil. Ano na naman yung iniisip mo? Anito nang tapunan siya ng tingin. Nothing. Maikling sagot niya. Hindi na umimik pa si Clyde pero hindi na ito bumitaw sa isang kamay niya. Focus on driving. Okay lang ako. Aniya nung kalasin niya ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa kanya. Sumalip sa kanya si Clyde at saka itong ngumiti. I love you. Bulong ito sa hangin. Napangiti na siya. Yumakap siya sa bewang ni Clyde saka siya hinilig ng ulo sa tagilila nito. Kinabig naman siya nito at saka siya dinampian ng halik sa ulo. Clyde, madali ka. Nandyan sa loob si Cassie, hinihintay ka. Humahangos sa sabi ni Manang nang makababa sila sa kotse. Napatingin siya kay Clyde na nooy biglang seryosong mukha. Napatingin din to sa kanya pero hindi to nagsalita. Sino nga kaya si Cassie? At anong kaugnayan nito sa binata? Inabot ni Clyde kay Manang ang bata bago to lumapit sa kanya. Kinabig siya nito at saka siya dinampian ng halik sa noo. Magpahinga ka muna sa itaas. Kakausapin ko lang ang mama ni Miguel. Anito habang nakahawak sa isang kamay niya. Napaabang ang mga labi niya. Siya yung iyong mama ni Miguel? Alanganing tanong niya. Tumango si Clyde bago tumitiw sa kamay niya. Sa harapan ng bahay, pabasang si Clyde kaya hindi nito napansin na hindi siya sumunod kay Manang na sa gawing kusina dumaan kasama ng bata. Mas pinili niya kasing manatili na lang sa labas habang naghihintay kaysa magmukmok sa kwarto. What are you doing here? Agad na bungadiglay kay Cassie.
Kukunin ko ang anak ko. Matigas ang mukhang sabi nito. Napailing si Clyde. Ngayon sinasabi mong anak mo siya? Nakalimutan mo na ba kung ilang beses mo siyang itinatwa noon? Clyde, matagal ng panahon na yon. Hayaan mo na kong bumawi sa anak ko. Ani Cassie. Sa tingin mo, ganun lang kadali yon? Alam ko, malaki naging kasalanan ko sa'yo. At malaki naging pagkukulang ko sa anak ko, pero handa naman akong bumawi doon na. Umalis ka nang walang sabi-sabi. Pagkatapos, basta ka babalik at parang wala nangyari. My God, Cassie. Kakapanganak mo lang halos noon nung iwan mo sa akin ng bata. Tas ngayon, babalik ka na parang ayos ng lahat. Ano bang akala mo sa anak mo, tuta? Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Lukod na sa harap mo at magmakaawa? Napangisi si Clyde. Kaya mo. Hamang na dito. Napataas ang kilay ni Cassie. Bakit ka naman gagawin yon? Sino ka ba sa akala mo, ha? See? Alam kong di mo kayang gawin yun sa sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo. Nagawa mong itago ang anak mo dahil sa pride mo yan eh. Clyde, utang na loob. Hindi ako pumunta dito para makipag-away sa'yo. Gusto ko lang bawiin na yung anak ko. Anak mo? Bakit? Kailan ka ba nagpakananay sa kanya? Ako ang tumayong ama at ina ni Miguel, kaya wala kang karapatang tawagin siyang anak. Napatiimbagang si Clyde. Ang lakas ng loob mong bumalik dito? Na mga panahong kailangan ka ng anak mo, nasan ka? Hindi ba't nandun ka sa kandungan ng lalaki mo? Ilang beses kitang pinakausapan para balikan mo si Miguel pero hindi mo ako pinansin. Nung na-ospital ang bata, sinilip mo ba? Naantig ba ang puso mo na sinasabi mo nung makikiusap ako sa'yo? Di ba hindi? Malino na sinabi mo noon wala kang pakialam sa kanya, kaya anong hinahabol-habol mo ngayon? My God, Clyde, move on! Ang tagal na noon, magulo lang ang isip ko noon. Natakot ako na baka magkahiwalay kami ng asawa ko at masira ang buhay ko kaya nasabi ko yon. Malaki ang tiwala ko sa'yo kaya't panatag akong iwan sa'yo ang bata. Alam ko hindi mo siya ituturing na iba kahit paanong galit mo sa'kin. Nasabi ko na sa asawa ko ang tungkol sa bata at handa niyang kilalanin to. Please naman, Clyde, hayaan mo namang mabuo ang pagkatao ng anak ko. Umiiyak na sabi ni Cassie. Napailing si Clyde. So ano? Ganun-ganun na lang yon? Pagkatapos sa isang taon, basta kanilang babalik at kukunin ng bata? Paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Pasensyahan tayo, Cassie, pero hindi ko basta-basta ibibigay sa'yo ang anak ko. Natawa si Cassie. Anak? Alam natin parehas, hindi ikaw ang ama ni Miguel. At kahit pa ikaw ang totoong ama, hindi ko pa rin pwedeng kunin ang bata. 1 year old pa lang si Miguel, kahit sigurado sa akin din mapupunta ng custody. Kahit panigpaka-ama at ina ka sa kanya, ako pa rin ang nanay niya. Sa akin siya lumabas kahit saan man tayo makarating. Wala kang laban sa akin. Marieng, sabi ni Cassie. Napangisi si Clyde. E di sige, patunayan mo na lang sa korte na mabuti kang ina. Napatiimbagang si Cassie. Anong korte yung pinagsasabi mo dyan? Ibigay mo na sa akin ang anak ko ngayon din. Ani Cassie na nooy malaki ang mga hakbang na umakit ng hagdan. Miguel! Sigaw nito habang umaakit ng hagdanan. Doon naman ito nasalubong si Manang Beth. Manang, nasa ng anak ko? Anito. Utang loob kasi umalis ka na. Tulog na ang bata. Bumalik ka na lang kapag nasa matiwino ka ng pag-iisip. Para kang palingkera na basa na lang sumusugod at nagwawala sa bahay na may bahay. Ilabas niyo ang anak ko. Kung hindi, papupulis ko kayo. Nanlalaki ang matang sigaw ni Cassie. Yan ba ang igaganti mo sa mga taong nagmalasakit at nag-aruga sa anak mo ng mga panahong di mo siya kayang panindigan? Imbis na manaw ka ng utang na loob at magpasalamat, ito pang igaganti mo sa amin? Nanggigigil na sabi ni Manang, kaya agad na magitan si Clyde. Sige, kung gusto mong hawakan ng anak mo, pagbibigyan kita. Pero siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kahit anong gulo. Nandun siya sa pangalawang kwarto sa kanan. Meron kang isang oras para makasama siya. Pagkatapos makakaalis ka na. Anong isang oras? Nahihibang ka na ba? Anong karapatan mong itago ang anak ko? Nasa loob ka ng pamamahay ko, kaya lahat ng karapatan meron ako. Kung gusto mong makuha si Miguel, sampahan mo na lang ako ng kaso. Matalim ang tingin pinukol sa kanya ni Cassie bago ito dumiretso sa silid ng bata. Sigurado ka ba sa ginagawa mong yan, Clyde? Wala akong tiwala sa babaeng yan. Baka mamaya itakas niya ang bata. Ani Manang, habang nakatanaw kay Cassie, napatakip na lang sa mukha si Clyde sabay napayoko. Wala po tayong magagawa, Manang. Siya po ang ina. Nasa kanya po ang lahat ng karapatan.
Anong pinabalak mo ngayon? Nagtaas ang paningin si Clyde. Hindi ko po alam. Yan kasi ang sinasabi ko sa'yo eh. Dapat noon pa lang dinimanda mo na yung si Cassie. Baka mamaya niyan ikaw pang mabaliktad sa korte. Alam mo namang magaling humabi ng kasinungalingan niyang si Cassie. Konting iyak lang yan, maaari niya nang mabolang judge. Napayoko na lamang si Clyde. Noon pa kasi siya sinusulsulan ng mama niya at ni Manang Beth. Nasampahan ang kaso si Cassie sa pag-aanwad noon sa bata, pero hindi siya pumayag. Dalaan niya rin magkaroon ng isang ex-convict ang si Miguel. Masyado siyang nagtiwala sa salita ni Cassie noon na hindi sila nito guguluhin, kaya naging panatag siya. Hindi niya sukadakalain na ang plot na binuo niya para makuha ang loob ni Grace ay totoong mangyayari sa kanya. Pero alam niya sa sariling taliwas lahat sa binuo niyang plano ang mangyayari dahil alam niyang wala siyang magiging laban sa custody ng bata dahil hindi naman siya ang biological father nito. Stepsister niya si Cassie. Anak to ng papa niya sa naging babae nito noon sa Sulu. Nakilala niya lang to sa buro ng papa niya nung 21 years old siya. Mula na nagkaroon na sila ng ugnayang magkapatid. Mabait naman si Cassie noon kaya malilis sila nakapagpalagay ng loob hanggang sa naging takbuhan na siya nito tuwing nagkakaproblema. Nang mag-abroad ang mama ni Cassie, tumira sa dorm si Cassie at doon nagsimulang gumulo ang buhay nito. Nabarkada tatutong uminom hanggang mabuntis ng kung sino. Clyde, tulungan mo ko. Hilam sa luha ang mata noon ni Cassie na mapagbuksan niya ng pinto kaya talidali niya itong pinapasok sa loob. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalala lang tanong niya. Buntis ako. Hindi alam ni mama. Ano to? What? Pwede bang dito muna ako hanggang sa makapanganak ako? Ano? Please Clyde, parang awang mo na. Papatayin ako ni mama pag nalaman niya to. Todo kapit si Cassie sa braso niya kaya walang nagawa si Clyde para pagbigyan to. Hanggang sa makapanganak ka lang ha? Hindi ako komportable may ibang tao sa bahay ko. Ani at naglalakad sila papunta sa may sala. Promise. Hindi ba magtatakang mama mo niya na hindi ka uwi sa inyo ng ilang buwan? Hindi naman ako tatanong ni mama tungkol doon dahil bihira lang talaga kang umuwi sa amin. Napakunot ang noon ni Clyde. Hindi ka ba nakakonsensya sa gagawin mong yan? Napakahirap ang mama mo sa abroad para lang makapag-aral ka tapos ganyan lang gagawin mo? Clyde naman eh, huwag mo na akong sermonan. Tulungan mo na lang ako. Eh sino ba kasing ama niyan? Singhal niya rito. Natigilan si Cassie. Alangan ang ngiti. Hindi ko alam. Anito? Ano? Hindi mo alam? Eh anong sasabihin mo sa mama mo kapag lumabas na ang bata? Huwag mo nang problemahin yon. Ako nang bahala doon. Napailang si Clyde. Siguraduhin mo lang na hindi ako madadami dyan ha? Ngumiti si Cassie sabay tango. Thank you. Gaya na napag-usapan, tumira si Cassie sa kanya ng halos 10 buwan. Pero bigla na lang iniwan ang bata nang di man lang nagpapaalam. Sinubukan niya itong kontakin pero hindi niya na naman kontakt. Matapos sa higit isang buwan, muli sila nakita sa isang bar. Pero tinanggil ito sa harap ng mga kaibigan nito na may anak itong naiwan sa kanya. Kinaibigan ni Clyde ang isa sa babaeng kasama ni Cassie, kaya madali niya nakuha ang bagong address nito. Nang magkasakit ang bata, pinunta niya ito sa apartment nito, pero pinagtabuyan lang siya nito. Pwede ba Clyde? Tigilan mo na ako. May pamilya na ako at hindi alam ng asawa kong tungkol kay Miguel. Kahit itatanggi mo na naman ang bata? Cassie, tao ka pa ba? Nasa ospital ang anak mo pero wala kang pakialam? Nagbagong buhay na ako, Clyde. Maayos ng buhay ko ngayon. Wala na akong pakialam pa sa bata. Kung gusto mo, sa'yo na lamang siya. Di na ako maghahabol. Grabe ka, Cassie. Masyado ka makasarili. Sarili mong anak ay pamimigay mo para lang di magulong buhay mo. Nakakatulog ka pa ba sa gabi sa ginagawa mong yan? Clyde, please. Umalis ka na. Para tignan ang asawa ko. Ayaw ko madatnan kanya rito. Napailing na lang si Clyde. Ibang klase ka? Ani at sa kanya ito iniwan. Mula ng araw na yon hindi na ulit siya nakipagkita kay Cassie at hindi na rin ito nagparamdam pa sa kanya. Aalis ako ngayon pero babalik ako at babawin ko si Miguel. Kapwa sila napalingon ni Manang na magsalita mula sa taas ng hagdan si Cassie. Nakatayo doon habang hawak ang bata. Agad na patayo si Clyde. Umakit ng hagdan sa kakinuha ang bata. Sinasamantala niya na lang noon ang pagkakataong makasama ang bata na alam din niya sa sariling wala siyang laban kay Cassie, lalo kung totoong sinasama nitong maayos ng buhay nito. Nagising si Grace sa mahihinang pagtapik sa balikat niya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Madilim noon sa paligid at halos hindi niya na maaninag ang mukha ni Clyde. Di niya namalay nakatulog pala siya
habang nakadok mo sa mesa. Bakit dito ka natulog? Alito lang yumuko ito at ilapit ang mukha sa kanya. Inintay ko lang matapos ang usapan ninyo. Hindi ko alam nakatulog na pala ako eh. Napabuga ng hangin si Clyde. Buong akala niya kasi nasa kwarto lang ang dalaga, kaya kampana siya sa pakikipag-usap kay Manang. Okay na kayo? Alanganing tanong ni Grace. Yeah. Halos di narinig ang sagot ni Clyde. Natigilan ang dalaga. Kung okay ng dalawa, paano na siya? Mahamog na rito sa labas. Pasok na tayo sa loob. Pero hindi natinag ang dalaga na nooy nakatungo ang ulo sa sahig. Hey, what's wrong? Masama bang pakiramdam mo? Numukwang sa kanya si Clyde at inangat ang mukha niya. Okay ka lang ba? Nakukublihan ni Cal noon ang liwanag sa pagmumukha sa poste, kaya hindi nito nakikita ang nanginginid na luha sa mga mata niya. Nang di siya samagot, hinila ni Clyde ang isang silya, tsaka tunaupo sa tapat niya. I'm sorry, hindi ko alam nasa labas ka pa. Alito habang hinahawi ang buhok niya. Pero walang kibaw pa rin ang dalaga. Uy, sorry na. Wala ka namang kasalanan, bakit ka nagsasorry? Eh, ba't kasi ganyan ka? Di ka naman kumikipo eh, ano bang problema? Bakit ganyan ka na naman? I'm just wondering, kung ano mangyayari sa akin ngayon nagkasunod na kayo ng asawa mo? Bahagyang napangiti si Clyde. Kung meron man nakapagpapawi sa bigat ng loob niya noon, yun ay walang iba kundi si Grace. Iniisip mo ba iiwan kita because of her? So ano? Gagawin mo ako mistress? Homewrecker? Napangiti si Clyde. Wala kang sinisira ah. Binuo mo nga kami ni Miguel. Anito na hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Okay lang ba sa'yong iwan kita? Dugtong nito. Hindi. Pero yun ang tawa mong gawin para kay Miguel. Nadalig niya ang mahinang pagtawa ni Clyde kaya nag-angatsa ng ulo. Ano nakakatawa doon? Seryosong sabi niya. Nakangiting inabot ni Clyde ang isang kamay tsaka siya nito hinila papalapit. Nakasimangot at tumayo siya at saka kumandong sa hita nito. Niyakap ni Clyde ang magkabilang kamay sa kanya tsaka nito sinubsob ang mukha sa kanya. I will never leave you. Promise ko yun sa'yo. Anito, kaya't gagawin mo akong kabit? Nalaki ang mga matang sabi niya. Natatawang pinasal ni Clyde ang ilong niya. Of course not. Ibig bang sabihin nun magpa-file ka ng annulment? Kasal ba kayo? Napangiti si Clyde. Bahagya siya nitong tinulak papalayo at saka ito tumayo. Pasok na tayo, lumalamig na rito. Inabot nito ang isang kamay niya at saka siya nito hinila. Sagutin mo muna ang tanong ko. Hirit niyang bataka niya ito pabalik. Pero nilakayan lang siya ng mata ni Clyde. Nasaan ang bata? Tanong ni Grace na mapansing wala ang bata sa kwarto. Nandun sa kwarto niya kasama ni Millie. Si Clyde habang naghahanap ng damit sa cabinet. Nuna ba ulit kami? Naupo ito sa gilid ng kama. Hinila siya papalapit. Napakunot ang noon niya. Why? I have something to tell you. Seryosong sabi ni Clyde. Nakatingin lang siya rito habang hinihintay niya itong magsalita. Hindi ko asawa si Cassie. Hindi ko rin siya girlfriend. Kapatid ko siya sa ama. Namilog ang mata ni Grace. What? Nagkaanak ka sa stepsis mo? Natatawang pinitik ni Clyde ang noon niya. Sira, ba't ka naman gagawin yun? Sinong ama ni Miguel? I don't know. Hindi rin alam ni Cassie kung sino nakabuntis sa kanya. Napalabes si Grace. Kung di ikaw ang ama, wala kang laban sa kanya. I know. Malungkot na sabi nito. Hindi totoong okay na kayo? Napabuga ng hangin si Clyde sabay napatango. Gusto niya ang kunin si Miguel. Nangangilid ang luhang sabi nito. Sa mga sandaling yun, ramdam niya ang bigat ng loob ni Clyde kaya't napayakap na lamang siya sa binata. Nabulabog ang pagtulog ni Grace. Nang makarinig na ingay na nagmumula sa labas, kaya agad siyang napadunga sa bintana. Tanaw niya mula doon si Cassie habang kinakalampag ang gate. Para itong wala sa sarili, nagsisigsigaw sa labas. Maya-maya pa ay tumigil ang sasakyan ng barangay. Mukha ang ilang lalaki na ka-uniforme ng tanod. Kasunod nila ang mga babae na basa sa uniforme mga representative ng DSWD. Clyde, lumabas ka dyan. Ilabas mo ang anak ko. Sigaw ni Cassie. Pilit itong inaawat ng mga babae at ng mga barangay tanod, pero patuloy pa rin ito sa pagkalampag ng gate. Maya-maya pa ay natanaw niyang humahangos palabas si Clyde, kasunod ni Manang. Kailangan mo pa ba talagang umabot sa ganito, Cassie? Napaka-eskandalosa mo. Agad na sabi ni Manang. Mrs. Kumalma po kayo. Pag-usapan natin ito na maayos. Sabi ni isang babae na mataba
na hindi nalalayo ang edad kay Manang. Napabuga ng hangin si Clyde na naoy pilit pinakakalma ang sarili. Sa loob na lamang ho tayo mag-usap. Ani at saka inilawang ang pagkakabukas ng gate. Na makarating sa sala, agad nang nagpaalam si Clyde para kunin ang bata. Bihisan mo na ang bata. Pakimpakin mo na rin ang mga damit niya. Walang emosyong sabi ni Clyde na makapasok ng silid. Napaawang naman ang mga labi ni Grace. Are you sure? Naupo si Clyde sa gilid ng kama tsaka ito maring napahaplos sa kanyang mukha. Do I have a choice? Nangingilid ang luhang tanong nito. You can file a case against her. Patunayan mo hindi niya deserve maging ina. Ikwento mo sa kanila kung paano inabandona ni Cassie ang anak niya. Napailing si Clyde. Kung yung ugali niya noon, ang ugali niya ngayon, hindi ko talaga hayaang makuha niyang bata. Bago pa dumating ang araw na to na ipacheck ko na kay Luis ang status ng buhay ni Cassie ngayon, maging ang ugali ng asawa niya. Totoong maayos na nga ang buhay niya. Dahil matino at mabait ang napangasawa niya, kaya kahit papaano naman, hindi ganun kabigat para sa akin ang bumitaw sa bata. Recently lang nang malaman ko na walang kakayang mag-anak si Paul, ang asawa ni Cassie, kaya nagkaroon ng nakasanob si Cassie na sabihin dito ang tungkol kay Miguel. Totoo ang sinasabi ni Cassie na tanggap ng asawa niyang bata kahit di niya pa ito nakikita. In fact, namirito ng mga gamit ng bata habang nasa US sila. Napayoko si Clyde. Masakit sa loob ko ibalik ang bata pero ayoko rin namang magpaka-selfish not to give her to her mom. Masyado pang bata si Miguel. Kailangan pa niya ng pag-aaruga ng tunay niyang ina. Bahagyang napangiti si Grace. Napahanga kasi siya ng binata. Ramdam niya. Ito, hindi na rin napigilan pa na ni Clyde ang sarili at napahagulol na nga din to ng iyak. I'm sorry baby, hindi kayo pinaglaban ni Papa. You'll be much better with your mom. Bulong niya sa bata. Hindi maiwasang maluhan ni Grace habang pinapanood ang mag-ama. Oo, mag-ama. Dahil totoo namang nagpaka-ama si Kyle. Sa bata, nilapitan niya mga ito at sa kanya niyakap. Sa sandaling niyo, natutunan niya rin mahalin ang bata. Kaya gano'n na lamang ang pag-agos ng luha niya. Are you sure? Hindi na natin siya ipaglalaban? What if mali ka ng akala? Paano kung mapahamak si Miguel? Hilam sa luhang napangiti si Clyde. Kinabig siya nito at saka siya hinalikan sa noo. It won't happen. Trust me, he will be fine with them. Ani Clyde. Napasilbi na lamang siya at muling yumakap sa mag-ama. Ingatan mong bata, Cassie. Kapag nabalitaan kong pinabayaan mo yan, aapila ako sa korte at sisiguraduhin kong hindi ka na makikita pa ng bata. Banta pa ni Clyde nang iabot niya kay Cassie ang bata. Nangingilid ang luhang napayakap siya kay Cassie. Ayusin mong buhay mo, ha? Napangiti si Cassie at saka tumango. Nang gabi rin yon, ninunod ni Clyde ang sarili sa alak. Hanggang sa magkandasuka-suka na ito sa sobrang kalasingan. Bigla, napagtad si Grace sa pagkakahiga sa sofa nang isipin ni Clyde ang pinto. Clyde! Tanging nasambit niya na makitang sumabsob si Clyde sa sahig. Dali-dali siyang tumayo at lumapit sa binata. Bakit nagpakalasing-lasing ka naman ng ganyan? Aniya habang inaalalayan niya ito na tumayo. Huwag mo ako intindihin. Matulog ka naman. Ayos lamang ako. Alito nang maihiga niya ito sa kama. Anong ayos? Tinan mo nga yung itsura mo, naliligo ka na sa suka? Baho-baho mo. Aniya habang hinihubaran niya ito ng t-shirt. Saglit siyang pumasok sa banyo at kumuha siya ng tawel at bathtub para mahuban niya na rin pati ang short ni Clyde. Pero naghihilig pa. Ito na makabalik siya. Pasaway. Nakatulis ang usong bulong niya. Di niya maiwasan makaramdam ng awa sakala na sunod sa itsura ng binata. Kasalukuyan niyang nililinisan na mukha ni Clyde na umungulit at bumaling naman sa kanya. Pigil ang hininga nito. At takot na baka magmulat ito ng mata. Nakaupo na kasi siya sa tabi nito at bahagyang nakadukwang kaya talas malalanghap na niya ang hininga nito. Pinunasan niyang dibdib nito nang bigla nitong hawakan ng kamay niya. Matulog ka na sabi, ayos lang ako. Nakapikit na sabi nito. Nagbuga na lamang siya ng hangin. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito at sa kanya ito kinamutan. Nang magising siya kinabukasan, wala na si Clyde sa tabi niya kaya
Mabilis siyang napababa sa kama. Patakbong bumaba siya sa hagdan at saka siya dumiretso sa kusina. Sisi, aniya na masalubong niya si Joy. Ay ma'am, pumasok na po. Sagot pa nito. Bakit di niyo ako ginising? Wala bang ibinilin sa inyo? Wala po eh. Parang wala sa sariling humira siya ng silya. Tsaka siya na upo. Mag-almasal ka na. Ani manang nang pumasok sa kusina. Manang, wala po bang ibinilin si Clyde sa inyo? Muling tanong niya. Magpahinga ka na lang muna sa bahay. Tsaka ka na lang daw bumalik sa opisina. Ani manang habang kumikilos sa kusina. Okay lang naman po ako. Di naman po ako napagod sa biyahe. Okay lang po ba na sumulod ako sa opisina? Ikaw ang bahala. Nandyan si Dodo kung magpapahatid ka. Napangiti ang dalaga. Thank you po. Ani niya sabay tayo. Ano ka? Hindi ka pa ba kakain? Maliligo muna po ako. Mabilis lang po ako manang. Ani niya sabay takbo pabalik sa kwarto. Napangiti na lang si manang. Sabay. Napailing. Wala si Clyde sa opisina nito na makarating siya sa kumpanya, kaya tinapos siya na lamang na iwan niyang trabaho. Ma'am Grace, alam po ba ni sir na darating po kayo? Tanong ng isang office staff na nooy kanina pa patingin-tingin sa kanya. Nakaupo lang to sa isang cubicle, malapit sa pwesto niya. Napangiti ang dalaga. Actually, hindi. Gusto ko lang siyang surpresahin. Alanganing napangiti ang babae. Nasa out of town po kasi si Sir Clyde ngayon, ma'am. Binisita niya po ang actual shooting na isang commercial. Napatango-tango ang dalaga. Ganun ba? Sige, tatawagan ko na lamang siya. Napabuga ng hangin si Grace. Dinukot niya ang cellphone at sa kanya tinawagan si Clyde. Pero di nito sinasagot ang tawag niya. Nakailang dial na siya pero hindi pa rin sinasagot ng binata. Baka po busy, ma'am. Sabi ng babae na kaninang kausap niya. Di pa rin pala ito bumibitiw ng tingin sa kanya. Alanganing napangiti ang dalaga. Ano ulit yung name mo? Kunway tanong niya. Lumawa ang pagkakangiti ng babae. Marites po ma'am. May pagmamalaking sabi nito. Bagay sa yung name mo. Pigil ang iting sabi niya. Talaga po ma'am? Nakangiting tanong nito. Napailing na lang si Grace sabay napangiti. Hindi ba siya aware sabi niyang name niya? Itsura pa lang Marites na. Pero may nakaabang ang tenga. Nakahiga na si Grace sa maramdaman niya ang pagpasok sa kwarto ni Clyde. Ramdam niya ang pag-iris ito sa labi ng silid. Mula sa pagbibihis ito hanggang sa mahiga ito sa may sofa. Inihintay niyang lumapit ito at tumalik sa noon niya, kaya na lagi nitong ginagawa pero hindi ito ginawa ng binata. Ni hindi malang siya ito ginising para magpaliwanag kung ba't di nito sinasagot ang mga tawag niya. Di niya tuloy maiwasang mapaisip na baka parte lang talaga ng pagpapanggap niya ang pagiging sweet nito sa kanya. Maging ang pagkasabi nito ng I love you, pero alam niya sa sarili niya at ramdam niya naman na mahal siya nito. Dahil sa isipin yun, di agad nakatulog si Grace dahilan para mahuli na naman siya ng gising. Agad niyang sinipat ng maliit na orasan na nakapatong sa mesa at mabilis siyang bumaba ng kama. Tinanaw niya mula sa bintana ang kotse ni Clyde. Kasalukuyan pa lang itong pinupunasan ni Mang Dado. Halos takpon niya na pababa para lang maabutan niya si Clyde. Babe! Sigaw niya na matanaw niya itong palabas na ng pinto. Tumigil ito at tumanaw sa kanya. Kumain ka na, nakahain ng pagkain. Anito. Hindi mo ba ako isasama? Ano niya habang pababa ng hagdan. Next time na lang, may project ako sa labas ngayon eh. Malungkot na napatango ang dalaga. I'll go ahead. Anito bago tutuluyang lumabas. Napaawang ang mga labi ng dalaga. Sobrang bigat sa pakiramdam niya ang ginagawa niya ni Clyde. Simula kasi na mawala si Miguel, naging malamig na ito sa kanya. Bukod sa hindi na siya nito sinasama sa opisina, hindi na rin siya nito nasasabayan sa pagkain. Madalas din gabi na ito kung umuwi. Biglang napaitad si Grace na maramdaman niya ang malambot na salat ng unan. Ang natatanda niya kasi napaduktok na siya sa bilog na mesa ng may garden sa sobrang kalasingan. Napaupo na lang siya at napahago na mariin sa buhok habang nag-iisip. Good morning! Nakangiti ang bungan ni Clyde sa may pintuan. Hindi nakaimik ang dalaga na nooy nakatitig lang sa maliwalas na mukha ng binata. Why? Nakangiti ang tanong ni Clyde habang papalapit sa kanya. Paano ko nakarating sa kama? Alanganing tanong niya. Napakunot ang noo ni Clyde.
Wala ka bang natatandaan? Anito sabay pisil sa pisngi niya. Napatitig siya sa binata hanggang mag-flashback sa kanya mga nangyari. I hate you, Clyde. Sinungaling ka. Kala ko pa naman totoong mahal mo ko pero ginamit mo lang pala ako. Ngayon wala na si Miggy, wala ka na rin pakialam sa akin na hindi mo nga ako pinapansin eh. Para kung hangin, dinadaan-daanan mo lang. Ani Grace sabay tungga ng beer. Kasalukuyan siya nung nasa garden at naghihintay sa pagdating ni Clyde. Pero sa tagal ni Clyde, nakarami na siya ng inom. Wala siyang kamalay-mani noon na kanina pa siyang pinagmamasa ng binata. Bahagyang napangiti si Clyde, humakbang papalapit sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Halos nakapikit na siya nung ligunan niya si Clyde. Mukha ba akong okay ha? Singhal niya sa binata. Natatawang kinuha ni Clyde ang hawak niyang bote, tsaka ito na paupo sa harap sa kanya. Bakit? Ano ba ang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko, napakamanhid mo. I hate you! Ani at saka nito pinaghahampas sa balikat. Natawa si Clyde. Ako? Manhid? Bakit? Ano bang ginawa ko? Tinatanong mo pa talaga? Iisa lang talaga ang style yung mga lalaki, no? Puro kayo pa fall. Tapos kapag hulog ng babae, bigla na lang kayong iiwas at di magpaparamdam. Ani at sabay ago ng bote kay Clyde. Natatawang hinuli ni Clyde ang mga kamay niya. Are you saying na nahulog ka na sa akin? Ani Clyde habang nakatitig sa kanya. Sinunggaban niya ng halik sa labi ang binata sa pag-aakala na dala lang ito ng imahinasyon niya. Pero agad sa nitong itinulak papalayo. Kunot ang noong tumitigto sa kanya pababa sa labi niya. Pagkatapos kinabig siya nito at siniel ng halik sa labi. Pero agad niya rin tong tinulak papalayo. Nakakainis ka? Pinaglalaroan mo ba ako ha? Nag-I love you ka na sa akin at ilang beses mo na rin akong hinulikan. Tapos ngayon tatanungin mo kung nahulog na ba ako sa'yo? Ano ba lang lahat ng yon para sa'yo? Kunwa-kunwarian lang? Kaya ka bigla na lang lumalayo, ganun ba yon ha? Halos nabubulol ng sabi niya. Anong karapatan mong paglaran ako ng ganito ha? Napangiti si Clyde. Ako lang naman ang nag-I love you sa'yo ha? May natatandaan ka bang araw na sinabi mong mahal mo ko? Napaawang ang mga labi ng dalaga. Kahit na. I kissed you back. I hug you. Isn't it enough? Hindi pa ba obvious no na mahal na din kita? Hindi pa ba matik yon? Nangingid ang luhang sabi niya. Napabuga naman ang hangin si Clyde. Tiniyo ang luha sa pisngi niya at sa kanya tunampian ang halik sa labi. I love you too. Anito habang nakatitig sa kanya. Noon palang tila natauhan si Grace. Napatili siya ng malakas. Sabay, takip ang dalawang kamay sa mukha. Nang ma-realize niya, totoong kaharap niya na palang binata. My God, nakakahiya! Bulong niya. Natatawang inalis ni Clyde ang mga kamay niyang nakatakip sa mukha niya. Tsaka siya nito muling dinampian ang halik sa labi. Let's go! Nakangiting sabi nito at saka siya nito binuhat paakit ng silid. Ramdam ni Grace ang pumula ng pisngi niya matapos niyang maalala ang lahat. Kaya agad siya napatakip ng mga kamay sa mukha. Nakakahiya ako! Napangiti si Clyde. Ano nakakahiya nun? Eh angkit mo kaya kagabi. Anito na maupo sa tabi niya. Para tubusin ang sarili sa kahiyan, sinilubong niya ang tingin ng binata. Clyde, huwag mong seryosohin ang mga sabi ko. Ganun talaga ako kapag sobrang lasing pero wala lang. Naputol ang pagsasalita niya nang bigla siya nitong sunggaban ng halik sa labi. It's okay, babe. Di naman ako na-turn off sa'yo eh. Mas lalo pa nga kitang minahal. Nakangiting sabi nito sabay pisil pa sa pisngi niya. Napasibi ako na parang bata habang nakatitig sa binata. Come on, get up. May pupuntahan tayo. Ani Clyde na o hinila pa ang dalawang kamay niya. Saan tayo pupunta? Tanong niya kay Miguel. Tumawag sa akin si Cassie kanina. Gusto niyang ayusin ang lahat sa pagitan namin. Namimiss na raw tayo ni Miguel. Namilog ang mata ng dalaga sa tuwa. Talaga? Pupunta natin si Miguel? Oo, oh, kaya maligo ka na, bilis. Ani Clyde na o binuhat pa siya pababa ng kama. Ilang araw din lang di nakita si Miguel kaya't sobrang miss na nila ito. Hi! Bati ni Cassie na magbukas ng pinto. Akala ko hindi na kayo darating. Mabuti naman at pinaunlakan ninyo ang invitation namin mag-asawa. Akala ko galit ka pa sa akin, Clyde. Anito. Napangiti si Clyde. Kalimutan na natin yun. Aniya. Come in. Nasa loob si Miguel naglalaro kasama ng daddy niya. Ani Cassie at saka nito nilawagan ang pagkakabukas ng pinto. Han, nandito na sila. Agad na napalingon sa kanila si Paul na nooy kasalukuyang nakasalampak sa sahig. Agad tong napatayot na kangiting lumapit sa kanila. Hi, I'm Paul. Nice to finally meet you.
Halito sabay abot ng kamay kay Clyde. "Hey, I'm Clyde." Ani at sa kanya inabot ang kamay dito. Pagkatapos bumaling siya kay Grace. "This is Grace, my fiancé." Aniya. Alanganing napangiti si Grace. Nagulat kasi siya kung paano siya pinakilala ni Clyde. Marahil nawala sa lobitong tapos na ang pagpapanggap nila. Masaya ang tanghali ang pinagsaluhan nila noon. Mabait kasi at palabiro si Paul. Sa mahabang kwentuhan nila kahit papaano nakilala pa nilang mag-asawa, lalo na si Cassie na inakala ni Grace nung una na masamang ina. Matapos ang tanghalian na masyal sila kasamang bata, sinulit nilang oras sa parang wala nang bukas. Nagpakasawa silang sumakay sa mga pambatang rides kasama ni Miguel. Pagkatapos, pinamili nila ito ng mga laruan sa mall. "Happy?" tanong ni Clyde habang bumabiyahe sila papauwi. Pinagsalikop pa nito noon ang kanang kamay at kaliwang kamay niya. Numiti lamang siya at saka humilig sa balikat ito. Isa ang araw na yon sa pinaka hindi niya malilimutang araw dahil ang dami nilang nabuong memories together. Hindi akalain ni Grace na yun na pala ang huling araw na makikita niya si Clyde. "Manang si Clyde po?" Agad na bungad ni Nikki na bumaba siya sa kusina. "Naku, madilim palang umalis na kanina eh. May out of town project daw siyang bibisitahin. Nabanggit niyo po ba kung saan?" "Hindi eh, nagmamadaling na kasi kanina." Mabilis lumipas sa maghapong yon. Pero di pa rin bumabalik si Clyde. Hindi rin to nagre-reply sa mga message niya. Out of coverage area naman to tuwing tinatawagan niya. Habang sumasapit ang gabi, palakas ang kabog ng dibdib ni Grace. Sobra na siyang nag-aalala kay Clyde. Sinubukan niyang tawagan ng mga kaopisina nito pero wala ni isang nakakaalam kung nasaan ito. Nauna na raw kasi itong umalis kasama ng iba. "Mabuti pa matulog ka na. Ako nilang bahala maghintay kay Cedric." Ani manang nanaoy kasabay niyang nagkape sa kusina. Mag-aalas 12 na noon pero hindi pa rin niya makontakt si Clyde. "Manang, hindi po ba tayo magre-report sa polis?" Nag-aalo lang tanong niya. "Di na, baka nasiraan lang yon. Maya-maya lang nandiyan na yon. Sige na, umakit ka na doon at ako na lang maghihintay kay Clyde." Kapag bukas ng umaga wala pa siya, dediretso na kami ni Dodo sa polis pagkatapos bumalengke. "Pwede ho ba akong sumama?" "Sige, magpahinga ka na. Gigisingin na lang kita." Walang Clyde na sumulpot buong magdamag kaya kinabahan na rin si Manang. Di niya na inintay na magliwanag at tumiretso na sila sa presinto. Buong maghapon sila naghintay pero wala pa rin sila nakuha ang balita mula sa mga polis. Ilang araw pang matuling lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Clyde. Biglang napaigtad si Grace na marinig niyang nagkakaingay sa baba. Pababa na siya sa kama nang biglang kabalabog ang pinto. Matapos si Pai na isa na ka-uniforming sundalo. "Sino ka?" Namimilog ang mga matang sigaw ni Grace. "Pasensya na po ma'am, napag-utusan lang po kami ni General," anang lalaki habang papalapit sa kanya. "Hindi ako sasama sa inyo, dito lang ako," sigaw niya habang pumipigla sa pagkakahawak ng lalaki. Doon na nagpasukan iba pang mga lalaki. "Sumama na lang po kayo ng maayos para hindi po kayo masaktan," sabi ng isa sa kakapasok lamang. Tumulong na rin sa pagpigil sa kanya. Todong papupumiglas na noon. Sandamakmak na sapak at adyak ang inabot ng mga lalaki bago siya nakuha ng mga to. "Kuya, bitiwan mo ako," sigaw niya habang pinapalong likuran ng lalaking pumangkos sa kanya. Pero di naman siya nito pinapansin. Nadaanan nila sa ibabang nag-iiyakan si Namili at Joy na marahil ay nabigla sa nangyari. Kausap naman na isang sundalo noon si Manang at Manong Dado. "Pasensya na po kayo sa abala," narinig niyang sabi ng sundalo na sa tingin niya ay may mataas na posasyon. "Kuya, please ibaba mo ako. Magpapaalam lang ako ng maayos," pakiusap niya. Agad naman siyang inibinaba ng lalaki. "Manang, balitaan niyo po ako tungkol kay Clyde. Huwag po kayo mag-alala. Hihingi po ako ng tulong kay Lolo para makita siya." Malamlam ang matang inabot ni Manang isang kamay niya, tsaka nito inabot ang kapirasang papel. "Yan ang numero ng telepono rito. Hihintayin ko na lang ang tawag mo," anito. Ramdam niya ang sobrang pag-aalalan ni Manang kaya't napayakap siya rito na mahigpit. "Gagawin ko pong lahat para mahanap si Clyde." Tahimik at walang katao-tao sa mansyon ang dumating si Grace. Tangi ang lolo niya lang inabutan niya na nooy nagliligpit ng halaman sa paso. Malaki ang hakbang na nalapitan niya ito. "Lo, kailan pa po ba nating umabot sa iyo nito?" Agad na bungad niya. "Pasensya ka na, apo. Masyado nang matagal ang palugit na binigay ko sa iyo para makapag-isip-isip ka. Nahihiya na ako sa fiancé mo." Anito niya nooy hindi man lang lumingon sa kanya. "Lo, hindi ko po mahal si Kiefer. May mahal na po akong iba. Natutulog na po kami sa isang kwarto," lakas loob pang sabi niya. Wala na siyang pakialam noon kung masampal man siya ni lolo niya.
Napatigil sa ginagawang matanda at napalingon sa kanya. Kung ganon, mas lalo pa pala nating dapat madaliin ang kasananyo ni Kiefer. Blankong mukhang sabi nito. Napakunot ang noo ni Grace. Lo, narinig mo ba ang sinabi ko? Ang sabi ko may mahal na akong iba, bakit ba panibili ka pa sa akin si Kiefer? Dahil siya ang tama at nararapat na lalaki para sa'yo. Mariing sabi ni lolo niya. Pero lo, hindi ko po siya mahal. Mariing sabi niya. Akala ko ba nawawala yung lalaki mo? Biglang natigilan si Grace. Alam niyo rin ba ang tungkol doon? Oo, tinawag sa akin ng mga tao ko. Pero niyo po ba siyang hanapin? Pakasalan mo si Kiefer, akong bahala kay Clyde. Diretso ang sabi ng matanda. Nanlaki ang mata ng dalaga. What? Iba-blackmail niyo pa talaga ako, lo? Hindi kita bina-blackmail, apo. Kayang-kaya kitang pirasahang dalhin sa altar, alam mo yan. Pero binibigyan kita ng isang magandang deal ngayon. Nalocate ko na ako nasan si Clyde. Hawak siya ng isang armadong grupo kasama ng dalawang cameraman at isang makeup artist. Kayang-kaya kong bawiin sa'yo mga yon ng buhay kung makikipag-cooperate ka lang sa akin. Kung totoong mahal mong lalaki yun, magsasakripisyo ka para sa buhay niya. Ano mang oras mo lang ngayon, maaari siyang kitilan ng buhay. Pero sa isang kumpas naman ng kamay ko, magagawa ko siyang ibalik sa pamilya niya ng buhay. Unti-unti yumugyog ang balikat ni Grace. At napahagulhol ng iyak. Paano nangyari yon? Paano siya nakuha ng mga yon? Hilam sa luha ang mga matang tanong niya. Aba, hindi ko alam sa lalaki mo. Kung bakit na dinamin namin ang lugar, doon pa siya sa bundok pumunta. Pag-isipan mong alok ko habang may gagawa pa ako. Pahig na po ako. Basta siguraduhin niyo lang pong buhay si Clyde. Mabilis niyang sagot. Napatango-tango ang matanda. Ganun mo siya kamahal? Ipagpapalit mong habang buhay mong kaligayahan para lang mabuhay siya? Umiiyak na napayo ko ang dalaga. Kahit ano, lolo, kaya kong isakripisyo para sa kanya. Lihim na napangiti ang lolo niya. Siya, sige. Pasisimulan ko ng rescue operation para sa kanya at sa mga kasamahan niya. Pumasok ka na sa kwarto mo at maghanda para sa kasal. Habang abala ang lahat sa pag-ayos ng kasal, nakakulong lang sa kwarto si Grace. Todo ang dasal niya noon na mairigtas sana si Clyde at ang mga kasama nito. Halos maghalo ng sipon at luha niya sa pag-iyak. Magang-magana rin ang mga mata niya pero hindi pa rin napapatid ang luha niya sa pag-iyak. Hello manang, si Grace po ito. Huwag na po kayo mag-alala. Ipapareske na po ni Lolo si Clyde. Malat at halos wala na siyang boses nung tawagan niya si manang. Ilang minuto rin sila nag-usap bago binaba ang phone. Isunubsob niya ang mukha sa kamat saka siya napahagulol ng iyak. Isang araw bago ang kasal, ibinalita sa kanya ng lola niyang nareske na ang grupo ni Clyde. Dapat sana masaya siya noon, pero hindi niya magawang magdiwang dahil ang balitang yon ang hudyat ng katapusan ng relasyon nila. Hindi maramdaman ni Grace noon ang pagsayad ng mga paani niya sa seg habang naglalakad siya. Lutang at parang wala siya sa sarili noon habang naglalakad papunta sa altar. Alam niya mabait si Kiefer, pero hindi tong lalaking tinitibok ng puso niya. Hilam na sa luha ang mga mata niya noon kaya't di niya nahalos mamukaan ang mga taong naroon. Nakangiti habang nakatanaw sa kanya noon ang mama ni Clyde na nooy katabi ng binata. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso nang maaninag niya ang nakangiting mukha ni Clyde na nooy nag-aabang malapit sa altar. Clyde? Mahinang sabi niya habang papalapit ng papalapit. Pabilis ang tibok ng puso ni Nikki. My God! Nag-hallucinate lang ba ako? Bakit si Clyde ang nakikita ko? Sinubukan niyang tuyoin ang luha sa mga mata niya at saka siya kumurap-kurap. Pero walang nagbago sa nakikita niya. Mas luminaw lang imahe ni Clyde na nooy nakangiti pa sa kanya. Clyde? Di makapaniwalang tanong niya nang abutin nitong kamay niya. Surprise! Anito ang sabay halik sa bisngi niya. Nanginid ang luha sa mata ng dalaga. Surprise? Do you think it's funny? Hindi gumingiting bulong niya. Di alam ni Grace kung ano mararamdaman niya noon. Nagahalo kasi ang saya at ang galit saya. Masaya siya na buhay si Clyde pero galit siya. Galit na galit dahil nakipagsabwatan pa to sa lolo niya para lang sa sikretong kasal na hindi naman siya masaya dahil nabalot ang takot ang dibdib niya. Babe, please, not here. Mamaya mo na lang ko awayin kapag tapos ng ceremony. Bulong ni Clyde. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Yumakap siya sa mama ni Clyde at saka siya humalik sa pisngi. Saka siya humalik sa pisngi. Di niya magawang ngumiti ng totoo noon. Hindi kasi birong naranasan niyang anxiety. Halos mawala na siya sa katinoan kakaisip sa kaligtasan ni Clyde.
Tapos malalaman niya isa lang pala yung palabas? Pinaglaruan ng binata ang feelings niya. Bagay na hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Natapos ang ceremony, hindi man niya ngingitian si Clyde. Maging sa paghalik, iniwas ang labi niya. Dumiretso sila sa reception pagkatapos nun, pero wala na siyang naiintindihan sa mga nangyayari. Hindi niya kasi magawang paikain ang nararamdaman niyang sama ng loob. Nagugulat na lamang siya kapag may bigla na lang humahalik sa pisngi niya bilang pagbati. Are you okay? Nakangiti ang tanong ng mama niya. Kaya hindi na pa pala siya nito pinagmamasdan sa malayo. Tipid ang ngiting pinakawalan niya sa rabi at saka siya bahagyang tumango. Pagod ka na siguro. Mabuti pa dumiretso na kayo ni Clyde sa hotel. Kami nilang bahala mag-explain kung may darating bambisita. Thank you, ma. Mahinang sabi niya sabay ng peace sa pisngi ng ina. Kakatapos ang mabihis na yumakap wala sa likuran niya si Clyde. Kausapin mo naman ako. Naglalambing pang sabi nito. Agad siyang kumala sa pagkakahawak nito at sa kanya ito hinarap. Anong gusto mong sabihin ko after ng ginawa mo? Mariing tanong niya. Napayo ko si Clyde. Hindi kasi dito magawang salubungin na nakakasugat niyang tingin. Akala mo ba nakakatuwa yung ginawa mo? All this time pinapaikot mo lang pala ako. Babe! Ani Clyde na naoy nagtangkang abutin ang kamay niya. Pero agad niya iyong hinawi. You have no idea how worried I am. Noong sabi ni Lolo na hawak ka ng mga armadong tao at anytime, papwede ka nilang patayin? Halos mabaliw ko kakaisip na baka ako na paano ka na. Ni hindi ako nag-worry makakasal ako sa iba kapalit ng pag-rescue sa'yo. Nanginig ang boses na sabi pa niya. Tapos bigla ko malalaman na isa lang palang malaking palabas ang lahat. Inaasahan mo bang magtatatalon ako sa tuwa kapag nakita kong ikaw ang nakatayo doon at hindi si Kiefer? Ako si Kiefer. Yung Kiefer na kababata mo. Nakayo ko ang sabi ni Clyde. Napaawang ang mga labi ni Grace. Unti-unting gumuhit ang mapait ng ngiti sa mga labi niya. Wow! Wala akong masabi. Ang galing-galing mong manloko. Kaya naman pala interesado ko malaman ang feelings ko kay Kiefer. Napailing na lamang siya. You manipulated everything. Sinadya mong kunin ang loob ko para ipamukha sa akin na ikaw yung lalaking tinanggihan ko. Tama? No! It was not my intention. Gusto ko lang namang matuloy ang kasal natin. Kaya nakipagsabatan ka pa kay Lolo. Maraing sabi ni Grace. Maliban kay Lolo, sino pa ba mga kasabat mo? Alam din ba nila manang ang lahat ng to? Alanganing napatango si Clyde. Maraing napahaplo sa buhok si Grace at saka tumango-tango. So, pinagkaisahan niyo pala ako. Blank ko ang mukhang sabi niya. Grace, hindi ganon. Then anong tawag mo sa ginawa mo? Umpisa pa lang, kilala mo na ako, di ba? No! Alam ko ikaw ang pakakasalan ko pero gaya mo, wala rin akong ideya sa itsura mo ngayon. Hindi ko alam nung umpisa. Na, sinikat ikaw ay iisa. Pero bago ko pa malaman na ikaw, si Grace, magandang loob ko sa'yo. Pinaamin pa nga ako ni Manang noon sa feelings ko para sa'yo eh. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala si Kiefer iisa? Bakit mo ako pinasakay sa mga kalokohan mo? Dahil gusto kong mahalin mo muna ako kaya ginalingan mo ang pagpapanggap para mahulog ako sa'yo? Babe naman, totoong lahat ng pinakita ko sa'yo. Really? Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo pagkatapos mong torturing ang utak ko? Akala mo ba maganda yung ginawa mo? Muling nangilid ang luha sa mata ng dalaga. Halos mamatay ako kakaisip sa'yo. Todo-todo ang rasal ko na sana huwag ka nilang sasaktan. Hindi mo alam kung gano'ng kabog ng dibdib ko tuwing iniisip ko na baka pahihirapan ka nila roon. Halos magsara na mata ko sa pag-iyak. Tapos bigla kang susulpot at sasabihin mong, surprise! Sa tingin mo ba ganon-ganon na lamang yon? Clyde, hindi birong pinagdaanan ng mga taong nadudukot. Ganon din ang mga pamilya nila. It feels like hell thinking kung magkikita-kita pa ba ulit sila. Hindi tamang gawin na guys, ang gawin mo lang yung isang plot sa kung anong palang gawin mo, parang ganun lang yun kadali. I thought you knew better, but you disappointed me. Nangilid ang luhang sabi pa niya. Malamlam ang mga mata na tumingin sa kanya si Clyde. I am sorry, babe. Sorry? Is that all? Naupo si Clyde sa gilid ng kama at saka nito inabot ang kamay. Niya, tinangkapan niyang batakin pero mahigpit ang pagkakahawak ni Clyde sa kanya. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Iwan mo na muna ako. Gusto kong mapag-isa. Babe, ani Clyde na nooy tinangkang yumakap sa kanya. Pero bumpers niya itong itinulak papalayo at saka siya tumakbo. At naggulong sa banyo.
Nabalot ng katahimikan ang dapat sanang masayang okasyon. Malalim na ang gabi nang katokin siya sa banyo ni Clyde. Babe, okay lang ba ikaw dyan? Tanong ni Cedric mula sa labas ng banyo. Nakasalampak siya nun sa sahig. Umiiyak na nakasandal sa pintuan. Babe, sorry na. Hindi ko intensyong paglaro ng damdamin mo. Hindi totoo yung iniisip mo. Wala akong balak gumanti sa'yo. Gusto ko lang na mahalin mo rin ako. Babe, mahal na mahal kita. Maniwala ka naman sa akin. Ani Clyde na o'y napaupo na rin sa lapag. Babe, please lumabas ka na dyan. Ani to kasunod ng pagkatok. Niyakap ni Grace ang sarili matapos siyang ihilig ang ulo sa pinto. Pinakinggan niya mga sinasabi ni Clyde hanggang sa tuloy niya na itong makatulugan. Biglang kinabahan si Clyde ang halos isang oras nang hindi umiimik si Grace. Kaya agad siyang napatakbo sa labas para hiramin ang susi. Sakto namang nasalubong niya isang babaeng hotel staff na may tulak-tulak na trolley. Miss, pwede bang mahiram ang susi ng banyo namin? Bungad ni Clyde. Bakit po sir, may problema po ba? Nailak kasi ng misis ko yung banyo eh. Kunway sabi niya. Matapos na ibigay ang numero ng silid, hinanap ng babae ang susi sa kumpon ng susing hawak nito. Inis sa isa ng babae mga hawak na susi hanggang sa makita nito. Ito po sir, nakangiti ang sabi ng babae. Salamat, ibabalik ko na lang mamaya sa ibaba. Hindi na po sir, kahit iwan niyo na lang po sa room. Salamat. Ani at saka tumakbo pabalik sa kwarto. Maingat at tinulak ni Clyde ang binto nang maramdaman niya ang bigat. Pilit niyang pinagkasyang sarili sa maliit na siwang na makita niyang tulog na tulog si Grace habang nakahilig sa likuran ng pinto. Pinagbasdan niya ang kawaawang itsura ni Grace na noong may bakas pa ng luha sa pisngi. Hinawi ang buhok nito at sa kanya tinuloy ang luha. I'm sorry babe. Ani at saka ito dinampian ang halik sa noo. Maingat na binuhat niya ito at saka niya inihiga sa kama. Manang, pakidala na lang po sa kwarto mga gamit ko. Ani Grace na makauwi sila sa bahay. Tahimik lang nakasunod doon sa kanya si Clyde habang binabaybay nilang hagdan. Papasok na rin sana si Clyde sa kwarto nang bigla siyang humarang sa pinto. Manang, pakituro po kay Clyde kung saan ang guest room. Ani niya habang nakatitig kay Clyde. Napakunot ang noon ito. Babe naman, are you serious? Bakit mukha ba ako ng bibiro? Ani at saka nito nilakayan ng mga mata. Napahagat sa labi si Clyde at tila nang gigigil kaya't napangiti ang kasambahay na nooy nakatingin lang sa kanila. Sir, sunod na lang po kayo sa akin. Ani to na nooy mabilis ibinaba sa loob ang gamit ni Grace. Habang sumusunod siya sa kasambahay, nasa lubong niyang lolo ni Grace. Anong balita? Ayos na ba kayo mag-asawa? Tanong nito. Malungkot na umiling si Clyde kaya napailing na rin ang matanda. Halika, magkape muna tayo sa garden at pag-usapan natin yan. Ani to sabay akbay sa kanya. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya sa apo ko. Alam mo namang may katigasan ng ulo ng isang yan. Anang matanda habang naglalakad sila. Ayos lang po yun lolo. Naiintindihan ko naman po ang galit niya. Mukhang sumobra nga po tayo ron. Napangiti ang matanda, sabay tapik sa balikat niya. Hayaan mo apo, aayusin ko ang gulong ginawa ko. Nangingiting tinama ni Clyde ang kamay nitong nakapatong sa balikat niya. Salamat po, Lolo. Matapos silang mag-usap ang Lolo ni Grace, sinubukan niyang katokin si Grace. Babe, nagugutom na ako. Di mo man lang ba ako pakakainin? Parang batang ungot niya. Pumunta ka sa kusina, maraming pagkain doon. Sagot ni Grace mula sa loob ng kwarto. Pero babe, hindi ako sanay dito. Nahihiya ako. Di umuwi ka sa inyo? Sigaw nito. Napatiimbagang si Clyde. Medyo gutom siya noon kaya numinipis na rin ang pasensya niya. Madilim ang mukhang bumabasi ng hagdan. O, saan ka pupunta? Tanong ng lolo ni Grace sa madaanan niya sa sala. Magpapalamig muna ako sa amin, lolo. Mukhang mainit pa po ang ulo ng apo ninyo. Mabuti pa nga. Hayaan mo't kakausapin ko. Walang kamalay-malay noon si Grace na umalis na si Clyde. Nabulaga na lang siya nang buksan niya ang pinto. Sisilipin niya lang sana noon si Clyde pero seryosong mukha ng lolo niya ang sumalubong sa kanya. Grace, ano ba yung pinagagawa mo? Bakit mo tinitikas ng ganyan ang asawa mo? Agad nabungan nito. Nagmamakto na naglakad si Grace papasok sa loob at saka siya naupo sa kama. Ano na naman po bang sinumbong niya sa inyo? Hindi po rikat mabait sa iyong tao, aabusuhin mo na. Anong matanda na o'y sumunod pa sa kanya? Napakunot ang noon niya. Loh, siya po ang may kasalanan sa akin. Bakit parang ako pang masama? Maaring mali siya na hindi niya agad nasabi sa'yo yung totoo. Pero may basbas namin lahat ng yon. What? Pumahay kayong lahat na paikutin niya ako ng ganon? Napailing ang lolo niya.
Hindi kanya piniikot, lalong hindi kanya pinaglaruan. Sinamantala niya lang ang pagkakataon para mapamahal ka sa kanya. Remember, ikaw ang kusang dinala ng mga paa mo sa kanya. Nandoon na po ako, Lolo. Pero hindi ko po maintindihan bakit kailangan niya pang mumula ng ilang araw at magpanggap na nadukot siya. Natawa ang matanda. Sa bagay na yan, ako ang sisihin mo. Walang ganun naman si Clyde doon. Ako ang nagplano sa lahat ng yon. Ako ang nagpahuwa sa kanya at ilang araw ko siyang ikinulong kasama ng mga kaibigan niya sa isang safe house. Gaya mo, nag-aalala din siya na sobra para sa'yo. Gusto ko kasing malaman kung totoo bang mahal ninyo ang isa't isa. Narealize ko kasi nito mga nakarang araw, maling ipilit kita sa lalaking di mo naman gusto o wala namang gusto sa'yo. Nag-alala akong baka mapikot ka ni Clyde kaya ako na mismo ang sumubok sa pagmamahalin niyo sa isa't isa. Walang alam si Clyde sa plano ko. Nagulat na lang din siya ng dalhin sa rito ng mga tao ko. Napaawang ang mga labi ni Grace. Grabe ka, Lolo. Inaway ko pang asawa ko ng dahil doon. Nangingiti ang inakbayan siya ng lolo niya. Ikaw ang nagkamali this time, kaya ikaw ang manuyo sa kanya. Po? O bakit? Anong masama doon? Kailangan ba lalaki lang ang manuyo sa babae? Kung ikaw ang mali, natural na ikaw ang maruduyo. Do, ikaw po ang nagkamali dito. Pinagtripan niyo kaming dalawa ng asawa ko. Natawa ang matanda. Aminado naman ako roon. Pasensya na ako, nakailam na naman ng lolo. Pangako yun ang huling panghihimasukan ko ang buhay ninyo mag-asawa. Hindi alam ni Grace kung anong mukhang iyaharap niya kay Clyde. Matapos lahat ng ginawa niya, kaya tinayaan niya muna itong mapag-isa. Hihintay niya na lamang itong babalik sa kanya. Ilang araw ang matuling lumipas, pero hindi pa rin bumabalik si Clyde. Kaya nagpa siya si Grace sa sunda na ito. Ay manang, si Ma'am Grace po dumating! Sigaw ni Melly nang mabungaran siya sa pinto. Walang pagsedan ng tuwa nito na makita siya. Agad namang napalabas mula sa kusina si Manang. Naku, mabuti naman at umuwi ka na. Nakangiting sabi ng matanda. Si Clyde po, nandun. Nagmumukmuk sa kwarto niya. Mula nang umuwi yan dito, wala nang inatupag, kundi uminom. Napatingin siya sa itaas. Mabuti pa akitin mo na. Hindi pa rin naman nag-aalmasan ng isang yan. Malaki ang hakbang na usal sa kanya ni Grace. Excited niyang binuksan ng pinto pero biglang natigilan nang tumambad sa kanya nagkalat na lata ng beer. Napasilap siya kay Clyde na ay nakahilata sa sofa habang nakakalat sa sahig ang isang kamay. Ibinabaan niya ang shoulder bag niya at saka niya pinulot ang isa nagkalat ng mga lata. Pagkatapos sinunod niya na nagipitin ang nakakalat na damit sa kama. At nang matapos siya maglinis ay muli siyang bumaling kay Clyde. Naupo siya sa sahig kapantay nito at saka niya hinawi ang buhok nito. Bagyang kumilos si Clyde paharap sa kanya. Saka ito unti-unti nagmulat ng mga mata. Babe, sambit nito. Nagtaas ng kilay si Grace. Anong kalokohan yung pinagagagawa mo? Agad na upo si Clyde at sinunggaban siya ng yakap. I miss you. Bulong ni Clyde habang nakayakap na mahigpit. Nakakainis ka, bakit di ka na bumalik? Anya na nooy napatayo na. Inabot ni Clyde ang isang kamay niya at saka siya nito hinila pa upo sa kandungan nito. Pagkatapos inihiga nito ang mukha sa balikat niya. Inihintay ko pa kasing humupa ang galit mo. Nakatulis ang ngusong sabi nito. Bakit di mo sinabi na si Lolo palang may pakana ng pagdukot sa'yo? Bakit pa hindi mo naman ako pinakikinggan? Nagtatampong sabi nito. Diyan ka magaling sa pagpapakit na ganyan. Ani Grace ang nooy humarap kay Clyde sa kanya ito pinagkukurot sa tagiliran. Natatawang tumayo si Clyde at saka siya nito binuhat papasok sa banyo. Iniupo siya nito sa pasimano habang nag-aayos siya ng sarili. Di maiwasang kaligyan ni Grace habang pinagmamasa ng asawa sa salamin. Biglang tumigil sa pagsisipilo si Clyde. May bulabala pa ang gilid ng bibig nito nang lumapit sa kanya. Bakit ang sama mo makatingin ha? Natatawang sabi nito habang nilalapit ang mukha sa kanya. Todo ang iwas niya noon pero talagang sinadya ni Clyde ay dikit sa pisngi niya ang bula. Napakagat sa labi si Grace at tila nagbabanta, pero hindi naman natinag si Clyde ano ay sinaklit na ang kamay sa likuran niya, tsaka siya nito siniil ng halik sa labi. Unti-unti siya napayakap kay Clyde habang tinutugon ang sabik at mainit itong halik. I love you! Ani Clyde ang itukod ang noo sa noon niya. Napangiti siya. Bahagyan niyang hinapos ang pisngi nito at saka ito dinampian ang halik sa labi. I love you too! Sagot niya. Nangingiting kiniskis ni Clyde ang ilong sa ilong niya. Bakit ang tagal mong sumunod? Parang batang sumibay pa ito. Natawa naman si Grace. Sa susunod kasing aalis ka, siguraduhin mong babalik ka kaagad.
Naniningkit ang mga matang ni Leon ni Clyde ang mukha sa kanya. Sino naman na may sabi na may susunod pa? Uy, anong gagawin mo sa akin ha? Natatawang tanong niya. Sa tingin mo ba makakalabas ka pa ng salid na to? Ani Clyde na inihihiga siya sa kama. Sa dami ng utang mo sa akin, kulang pang magdamag na pagsingil ko sa'yo. Ani Clyde na noong nagsaklob ng kumot kasama niya, pero agad din niyang tinanggal ang kumot. Uy Clyde, tumigil ka ha? Ang aga-aga kung ano-ano yung nasa isip mo. Natatawang dumagan sa kanya si Clyde at saka siya nito pinaliguan ng halik. Namimiss ko na si Miguel, kaya't gagawa na lang ako ng atin, ani Clyde, at saka muling nagsaklob ng kumot. Walang nagawa pa si Grace kundi magpaubaya na lang sa asawa. Maraming oras at araw na rin naman ang sayang nila, kaya naman isinulit na nila ang araw na yon. Babe, ang tagal mo naman, maabutan na tayo ng traffic yan eh. Sigaw ni Clyde mula sa ibaba. Mag-iisang oras na kasi siya naghihintay kay Grace. Di naman to naglalagay ng kung ano-anong kolorete sa mukha. Sadyang mabagal lang ito kung kumilos. Madilim-dilim pa lang ng gisingan na nito para makabiyahe sila sa Bataan. Pero inabutan na rin sila ng pagsikat ng araw sa kabagalan nito. Grabe ka naman makapagmadali, hindi pa ako nagsusuklay. Nakatulis ang usong sabi nito. Nangingiting kinawit niya mga kamay sa bebang niya. Sa asawa at sa kanya ito hinigpit, papalapit. Di mo naman kailangan magpaganda sa akin dahil baliw na ako sa iyo. Aniya sabay ng pinanghalik sa labi ng asawa. Asos, mga tirada mo talaga eh, no? Anito sabay tulak sa mukha niya. Napalabi si Clyde. Bakit? Totoo naman na. Patay na patay kaya ako sa iyo. Aniya at sa kanya tumuling niyakap. O, akala ko ba late na tayo? Kunway, sabi ni Grace. Napangiti si Clyde sabay kamot sa batok. Sabi ko nga, aalis na tayo eh. Natatawang binuksan niya ang pintuan ng kotse at sa kanya ito ay nilalayan papasok. Masaya at pakanta-kanta pang dalawa habang bumiyahe pabalik sa vacation house ni Luis. Parts, grabe ka. Ang dami mong pasabog. Kinasal ka na pala, hindi mo anang ko naalala. Agad na bunga ni Luis. Kasalukuin din kasi ito nagbabakasyon noon. Baka naman pwede mo na ako ipakilala kay Mrs. Anito, sabay tingin kay Grace. Pero hindi pa man ito na ipapakilala ni Clyde, nagpatiuna na itong magpakilala ng sarili. Hi, I'm Luis. Medyo hindi lang halata, pero best friend kami niyan. Anito, sabay nguso kay Clyde. Nagkatinginan sila ni Clyde at sabay natawa. Hi, I'm Grace. Nice meeting you. Nakangiting sabi niya. Iaabot niya sanang kamay kay Luis, pero agad tumarang si Clyde. Nakangisip ay tutalas na wala na mga mata habang nakikipagkamay kay Luis. Napatulis naman noon ang nguso ni Luis sa tila nagpipigil lamang kay Clyde. Saan ang room namin? Tanong ni Clyde nang bumitaw kay Luis. Pagkatapos inabot na nito ang mga bag. Doon lang sa dati para naman makabawi ako. Nakangiti ang sabi nito. Napataas ang isang kilay ni Clyde. Binitawan niyang hawak niyang bag at sa kanya hinila papalayo si Luis. Ano na naman ang paandar mo? Baka sumabit na naman ako dyan ha? Pigil ang boses na sabi niya. Natatawang tinapik ni Luis ang balikat niya. Babawi nga, di ba? Anito at sa kanya hinalikan. Nilakihan ang mga mata. This way, ma'am. Nakangising sabi ni Luis na noon inunahan na si Clyde papaakyat. Napangiti at napauwi na lamang. Napailing ang dalawa. Enjoy your stay. Nakangising sabi ni Luis nang iwan sila sa tapat ng pinto. Natatawang silundan ang tingin ni Grace si Luis. Grabe, ang cute niya, no? Aniya. Napalingon pa naman si Clyde sa gaming likuran habang nakabukas ang pintuan. Cute? Nakukuitan ka sa pangit na yun? Nakakatulis ang nguso na tinuro niya si Luis. Napangiti na lang si Grace sabay na napailing. Nang bumukas ang pinto, kapwa napaawang ang labi ng dalawa. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Congratulations sir at ma'am, sigaw ni Luis mula sa ibaba. Nakaantabay na pala ito sa pagbubukas nila ng pinto. Kapwa napailing ang dalawa. Di nila mapigil ang matawa dahil wala namang nabago sa ayos ng kwarto na nandatanda nila noon sa ayos ito ngayon. May nakakarat na palang petal sa kama, towel na inihugay sa swan at mga letra sa dingding na bumuo ng I love you. Para nag-flashback lang sa panay nila ang nakaraan. Ang kulit pala ng best friend mo. Natatawang sabi ni Grace habang nilapag ang gamit sa kama. Lokong Luis yun. Kala ko pa naman kung anong bawi ang sinasabi, inulit niya lang din pala. Napahiya kasi siya last time nung sinet up niya yung room para sa atin, pero pinagilitan ko siya. Actually, para sa itin lang lahat ng yon. Alam ko,
Tigil lang iting sabi ni Grace. Namilog ang mga mata ni Clyde. Ganun na ba ako ka-obvious dati? Nangiting tanong niya. Slight. Anito sabay-sabay niya sa dalili. Natatawang inihagis si Clyde ang susi sa lapag tsaka siya kinabig ng asawa. Ano, game na? Bulong niya. Isang pinong kurot ang pinakawala ni Grace sa tagilinan niya pero hindi niya iyon ininda. Sa halip, kinulong niya sa mga pala niyang mukha nito at saka siya nito siniil ng halik sa labi. Sinipa niya muna pasara ang pinto. At unti-unting lumapit hanggang tuloy niya nang maiga sa kamang asawa. Doon nila na malayan pinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahal na hindi nila akalang tinadhana pero kusa silang binalik sa isa't isa. Maraming klase ang tadhana. Tadhana sa kaibigan, tadhana sa minamahal, at higit sa lahat ang pinakamagandang tadhana, ang tadhanang inaasam. Di porket sinabing tadhana, permanente na. May tadhana maging kayo, pero tadhana rin magkahiwalay sa tagal ng panahon. Maaring tadhana niyong maging kayo pero sa huli, tadhana niyong maging magkaibigan na lamang kayo. May tadhana rin hanggang doon na lamang kayo. May tadhana rin maging kayo, tapos magkakahiwalay pala kayo. Pero tuturuan ka ng tadhanang maging wais at malakas sa sunod. Kaya kapag umalis ang isang tao sa buhay mo, hayaan mo sila. May kasabihan tayong masamang makipaglaro o magbiro ang tadhana. Pero tandaan mo, may tadhana rin mabuti sa'yo. Hirap sa atin ang lagi nakakita natin yung masama. Kasi nga hindi ka naman mag-iinarte kung masaya ka, di ba? Minsan lang maglaro ang tadhana. Pero alam mo ang salitang laro, pagiging sports lang, di ba? Alam mo naman siguro ang ibig sabihin ng pagiging sports sa isang bagay. May nananalo, may natatalo, tanggapin mo lang. Ang tadhana hindi nakatali sa isang bagay o tao lamang. Kaya nga tadhana, di ba? Yun ang salitang mapagkakatiwalaan mo. At hindi porket iniwan ka, ng taong yun masama na sila. Ibig sabihin lang noon sila'y tapos nang maging parte ng buhay mo. Sa relasyon talaga, once mahalin niyo isa't isa, magkakaroon kayo ng respeto sa bawat isa. Marunong makaramdam sa partner mo. Kung galit ba sa'yo or nagtatampo, susuyuin mo. Hindi yung dadaan ng araw, linggo, buwan, na hindi kayo naging okay hanggang sa umabot ng hiwalayan. Mas masarap sa feeling talaga na mahal ka ng lalaki kasi nag-e-effort talaga siya para sa'yo. Priority ka sa lahat ng bagay. Concern lagi sa feelings mo. Pinaparamdam sa'yong mahal ka talaga na ikaw lang, sapat na. Kiefer Clyde, mapagmahal na asawa. Malambing, maalaga, mabait, higit sa lahat responsableng ama sa mga anak. Makalipas sa maraming taon, madami man kami pinagdaanan. Bilang mag-asawa, wala nagbago sa pagmamahal namin sa isa't isa. Sa ngayon, masayang-masaya kami sa piling ng isa't isa kasama ng mga anak naming lalaki. Ang panganay namin kasunod ang kambal namin sa dalawang babae. Sana ko anuman man ang pagsubok na dumating, malampasan nila iyon ng sama-sama. Malayo sa anumang kapamakan at kalusugan ng pamilya. Dito na po nagtatapos ang kwentong Runaway Fiancé. Sana po'y muli niyong sabaybayan ang susunod pang kwento. Ingat po kayong lahat at maraming salamat.